Hello! Ako po si Patty Daza. Sandy Daza po. Kami ay magpinsan. Mm-hmm. Itong aking pinakasikat at pinakapoging pinsan. Pinakamaganda kong pinsan. Ano masasabihin ko, di ba? Siyempre, Mutual Admiration yeah. Society tayo. Mm-hmm. Pero excited ako dito, Sandy, kasi first time tayo magsasama sa isang cooking show. Doon nagsama na, well, nag-guest sa akin si Patty. Ngayon, kaming dalawa na to. Uh-oh. Pareho kami mahilig magluto, mahilig kumain. Kumain. Diba? Ako, mas mahilig kumain, mas magaling magluto. Ayan. Yeah. Kaya excited daw kami talaga dito sa aming bagong programang Lutong Daza! Napakasarap naman talaga magtipon-tipon habang kumakain, di ba? Pero para sa amin, mas espesyal kapag sa loob pa lang ng kusina ay nagsisimula na ang bonding. Marami kaming napakadaling recipes na ibabahagi dito sa Lutong Daza para mas masaya ang pangluluto natin sa bahay. At siyempre, magsisimula kami sa mga recipe na pinakamalapit sa aming puso. Ang gagawin natin, i-feature namin yung mga recipes galing sa cookbook ng mami ko. Para sa mga hindi pa nakakakilala kay Tita Nora, siya ang original Renaissance woman. Maliban sa pagpapatayo ng mga restaurant dito sa Manila, sa Paris at sa New York, meron din siyang cooking show sa TV at sa radio. At nagsusulat pa siya sa magazine. Daming time! Pero ang pinaka-long-lasting niyang contribution sa food culture ng Pilipinas, maliban sa pagpapanganak sa pinsan kong celebrity chef, ay ang kanyang time-tested na Let's Cook with Nora. 1960s pa lang, di ba? Nandiyan na yung cookbook. Oh, so, more than 50 years old na yung cookbook and yet hanggang ngayon, timeless recipes ang makikita nyo dyan tried sa cookbook na yan. Tried and tested eh. Correct. Tried and tested. Alam mo, confidence-building recipe. So, marami nagsasabi sa akin, dyan ako nag-umpisa, lalo na nang nag-states kami o dito na yung mga yung or ibang mga bagong asawa. Oh, maraming ganun na nag-umpisa yung buhok na ganyan kanipis. After a while, malalagyan ng arena, toyo, patis. Kaya kumakapal lang, di ba? Pero ano yun, totoo yung mga... Pero may bagong book ngayon. Nire-write ng sister ko, si Nina. Nina, correct. Ayun, mas magandang version yun. Mas mahaba ng konti. Mm. Tsaka sabi nga niya, dinagdagan niya ng mga herbs na... yung kasi noong 1960s, hindi pa alam ng taong basil, di ba? Yung mga rosemary. And ngayon, readily available sa supermarket. Yeah. Kaya dinagdag niya dyan para ma-enhance yung lasa ng mga recipes ni Tita Nora. So, papakita namin sa iyo kung ano mga isa-share namin mga recipes sa inyo. Magsisimula tayo sa isang paborito ng mga Pinoy, ang lechon kawali. Meron din tayong kakaibang Pinoy carbonara. Para sa mga nagbabantay sa kanilang calories, narito ang fish with dawsi. At walang kapantay na chicken alaking ng aking mami. Okay! Anong gagawin natin, Pat? Ito ang first recipe natin sa Lutong Daza. Mm. Ito ang classic lechon kawali ni Tita Nora, otherwise known as your mom. Alam mo, itong recipe na ito, very popular ito. Napansin ko, pag nagpo-post ako sa Instagram, pagka yung mga unhealthy, yung daming likes talaga. Lechon kawali. Pero alam mo, pag bumibili ka kasi ng liempo, may part na maraming taba, part na ganda nung konti-konti lang, manipis lang yung taba. Yun ang hahanapin mong part na yun. Ang key rito, ang gagawin mo kasi is pakukuluan mo muna ito eh. No? Ngayon, pwede kang gumamit ng pressure cooker. Ang problema sa pressure cooker, ang lakas mag-shrink niya. Pakuluan sa tubig. Bay leaf, onions, peppercorn, asin. Yeah. Panimpla lang. Pero kung gusto mo shortcut din yun, yung cube, no? Pork cube or chicken cube. Yeah, now. Anyway, ito naman kasi, hindi naman umaasa dun sa pinakukuluyan eh. Dahil halos wala naman laser. Ang goal nito is lambot. Lambot. Now, pagkatapos na, lumambot na siya, tusukin mo ng fork. Talagang papasok yung tinidor sa lambot eh. No? Either pwede mo ilagay sa freezer or sa ref no, kung gagamitin mo. Basta importante, malamig siya bago mo iprito. So, hindi yung ilalagay mo lang sa tabi? Hindi. Alam mo kasi ganito eh. Ang mga gantong klaseng pagluluto na malutong ng konti, kailangan isya-shock mo siya. So, sa lamig, sa mainit na mantika, shock. So that malutong yung labas, malambot yung loob. Okay. Isa slice na natin. Slice natin ito. Pakita ko sa'yo, ha? Okay. You recommend na i-slice muna imbis na buo? Alam mo kasi ganito eh, no? Pwede natin iprito ng buo ito. Pwede natin iprito ng
yung buo lang, mm-hmm. tapos yung balat lang, nakita ko yung nagawa ni Cloud Tayag. Oo. Tayag yan, na pwedeng malutong na malito. Kasi malambot na eh. Malambot na itong ano na ito. Kasi pinakuluan na. Kasi ang ginagawa ng iba, ihiwain nila into cubes, yung cubes serving na. Pieces, tapos ipiprito nila. Ayokong gawin yon. Why? Kasi gusto ko may... Ano, parang may iba-ibang textures, di ba? May lutong, may kasi moist. Kasi pag gagawin mo yon, lahat magiging malutong. Correct. Yan. Okay, now. Very important. Mm. Yung iba, nilalagyan nila ng asin. Asin? Ito, nilalagyan ko ng patis. Patis? Mm. Okay. Tapos, meron kang mainit na mantika. Ito, para dito. Yes, kailangan mag-shucks. Yan daman na yung takip. Okay, kasi tatalsik yan, no? Unless gentle ang paglagay natin. Yeah. And di ba, tip rin, Sandy, para hindi ka matalsikan, maski na mainit na mainit yung mantika, pag ilalagay mo, huwag mong ihuhulog na ganyan na, di ba? Tapos aatras ka. Dapat gently para nakokontrol mo rin yung splash ng mantika. Oh, sige. Correct? Ikaw maglagay. Ako maglalagay. Papakita ko sa iyo na tamang tip ko. Sige. Okay. Okay. Oh, ready na? Hawakan mo na yung hawakan. Sige. Alam mo na talagang nakikita mo yung concern ng aking pinsan sa akin. Kaya na, huwag mo muna yung... Ayan. Okay, tawa, oh. Oo! Kaya mo, di binagtak na rin. Takpan mo na, takpan mo pa. Tatakpan ko! Ayan. Okay. Ne, ganito. Kasi after Terina. A while, kaya pumuputok-putok eh. Sabi niya, i-gentle. Wala rin, wala. Lumayo ka eh! Paano naman? Eh, alam ko, gagawin mo yan. Nagturo pa eh, no? Nagturo pa, okay. Oh sige. So, yung pangalawa, paano na? Ayan. Gently. Ayan. See? Ay! Umang kamayin, San! Ayan. Yan na yun, no? Ngayon, sa unang bagsak, iyon yung puputok-putok eh. Oo. Pag nakasettle down na siya, ayan, okay na siya, di ba? Iwanan mo pa rin konting bukas. Yeah. Huwag yung saradong-sarado. Hindi, kasi... Eh, para medyo, ang purpose lang naman ng takip na yan, para hindi ka lang matalsikan. Gagawin na natin yung ating sauce. Maraming sauce ang bagay sa lechon kawali, di ba? Pero ang pinaka-classic ay ang mixture ng sukang puti, toyo, bawang, sibuyas, at siling labuyo. Yum! Ready na to. Ready na. Ang color. Ang ganda. Golden lechon kawali. Explain ko sa inyo kung bakit natin hindi pinutol ng maliliit. Liliit. Saka ito. Uh-huh. Now, importante ito. Mm. Kung pwede niyong i-fry twice, better. When you say fry twice, ilalabas mo muna, tapos ibabalik. Babalik. So, pakinggan mo to. Malutong. Kahit anong ipatong. Yan. Tapos, ang init. Ayan, naririnig mo, no? Crackling sound. Ayan ang sinasabing crackling sound. Ayan, sarap. Tsaka, tingnan mo yung lien po niya. Ang ganda. Ang ganda. Ito, lean. Hindi pa ganito kalutong ito kasi mainit pa eh. Malamigin mo ng konti. Let it rest. Yeah, parang makainga siya. Mga ilang minutes, 5 minutes, bago mo susubukan hiwain. Okay. Ako magta-sample. Subukan ko nga. Ang lutong. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Dahil sa pinahit natin ng patis, tikman mo. Yung labas. At saka ito, tiyan mo ng textures nito, Patio. Malutong dito, malambot dito. Yes. Tama. Importante yun, di ba? Tsaka malambot yung karne, no? Hindi siya yung matigas dahil maski na pinirito mo. Yeah. So, Sandy, talagang yung secret sa lechon kawali, dapat pakuluan muna. Oh, very important. Hindi pwede yung diretso yung lechon kawali tapos ipiprito mo kaagad. Yung iba ginagawa yun sa bagnet eh. Patry nga niyan, Sandy! Ikaw gusto mo ba yung medyo chunky or gusto mo yung maliliit yung yung hiwa? Mas gusto ko maliliit ang hiwa. At saka pag naghihiwa, gagamitin mo yung dulo ng bit kasi mas mabigat dun eh. Okay, so gusto mo ganito? Dito part ang gagamitin mo. Ito, ganyan. Yan. Okay, ganyan. Tapos ito, para hindi gumalaw yung itong chopping board. Iangat mo, Pat. Iangat. Lagyan natin ng... Sapin. Prof muna. Oo. Para hindi gumalaw. Hindi dumulas. Hindi lang dumulas at saka hindi gagalaw. Yeah, dumulas sama rin. Okay. Yan. Sarap. Sa tingin pa lang, masarap na talaga, di ba? Lechon kawali ng aking mami, si Nora Daza. Sarap, di ba? Sarap. Gusto ko yung ganyan, yung nalalasahan mo yung sibuyas.
tapos yung suka, tapos at yung tolo. Tapos may makakalalit kang anghang. Putok na anghang. Oo, sisili. Mm-mm. Sarap. Yan. Sans, kulang na lang dito, kanin, at saka kamay. Kakamayin mo ito. Diba? Kailangan kamayin ito. Huwag ka na magsusosyal na magna-knife at saka fork. Hindi bagay. Ang lechon kawali. May marimig ka na soft drink na yung yellow dumitik. ang unhealthy na nga nun eh. Basta diet. Diet. Sa pagbabalik natin, may tatlong recipes pa tayong gagawin with our special guest. Magugulat sila rito. Oo, dito sa pagbabalik ng Lutong Daza. Another Nora Daza recipe. This one is very, very popular. Tsaka guarantee, this is masarap na masarap ito ha. Oo. Ang tawag dito, ano? Pinoy Carbonara. Carbonara gusto yun ng mga bata eh, di ba? Kasi white sauce, di ba? Tapos yung creamy, cheesy. Pero ang tunay kasi na carbonara, yung Italian carbonara, ano lang yan eh? Egg yolks or egg, tapos parmesan cheese. Bacon, yan lang eh, no? Tapos iba yung pagluto. Pero ito, alam mo, isa sa mga go-to recipes. In fact, yung kapatid ko si Stella, meron siya restaurant before sa tapat ng Merinol. Okay. J-Bells. Naku, sikat na sikat ito. Manamiss na miss ba ito? Kasi di ba, ang Pinoy gusto niya medyo manamiss na miss. Hindi. Iba naman. Sikat na, madali pang gawin. Kailangan lang natin sundan ang instructions sa pagluto ng spaghetti noodles. Mahanap yan sa likod ng packaging. Importante rin magtabi ng 1/4 cup na pinagkukulang tubig. Sunod, ihanda na ang bacon, cooking oil, bawang, red at green bell pepper, yes, bell pepper, all-purpose cream, itlog, salt and pepper, at keso. Nasa iyo na kung gagamit ka ng simpleng cheese o yung mas sosyal. Tothial ito, tothial. Tothial. O sige, pampa-impress. Okay, now, meron tayong special surprise para sa kanila. Ah, nako. Ito, lagi ko nire-remind, ang puno ng mangga, hindi nagbubunga ng aratilis yan. So ito kamag-anak namin. Kamag-anak namin ni Sandy to. Pero si Sandy, alalahanin nyo, ampun po ito. Walang yan. Ang sakit ng mga salita. No? Anyway, tawagin natin ang guest natin. My niece. Pamangkin ko rin, si Belle. Ang napakagandang ano namin, pamangkin. Yeah, di ba? Tingnan nyo nga naman. Ang diba? Puno ng mangga. Hindi na. Nagbubunga na aratilis. Magandang araw po sa inyong lahat. Di ba? Baka nagtataka yung mga tao, bakit naging ano natin, kamag-anak si Belle. Ang siya ay anak ng kuya ko, ng si kuya mo. Anak ng pinsan ko. Ang nanay niya, syempre, the first Miss Universe, si Gloria Diaz. Same ang last name natin. Daza. Kaya magpipinsan kami, tapos ikaw ang pamangkin namin. Okay. Lutuin na natin. Ito, Belle, carbonara, Pinoy carbonara ito. Okay. Because nilagay natin ng bell peppers, no? At saka bawang. So, umpisa mo na yan. Maglagay muna tayo ng cooking oil. Belle, pakitaas yung apoy nga, please. This is yung garlic muna. Bawang. Alam mo ito, importante dito kasi pre-portioned, Belle. Eh. Okay. So, natlagay ka lang ng lagay. Nakasukat lahat yan. Then, yung bacon muna. Actually, cooking show to para matuto ako magluto. Hindi, si Belle may ano rin ito, may series siya. Cooking my mom's recipes, di ba? Yes, let's cook. Your cooking Lola. With my Lola. Yung ginawa namin doon. Pero YouTube lang po. Ang ginagawa po namin doon is yung mga recipe ni Nora Daza. My Lola. Kasi ngayon, feeling ko, mga kids nowadays, mga millennials, intimidated sila matuto magluto. Pero dahil nangyari yung pandemic, mas naingganyo yung mga tao kung paano magluto sa bahay. Correct. And these are recipes back to basics po. Mga madadaling lutuin lang, di ba? At mga Pinoy flavor. Na, correct. Red and green bell pepper. Red and green. Para makulay, no? Maganda, Sandy. Mm-hmm. So noon, nung bata po kami, pag binibisita ko yung lola ko, minsan I ask, can you make sukiyaki beef, for example. Wow. Yan yung niluluto niya. Or carbonara. But eto for my Lola is very, simple. She usually, pag binibisita namin, she wants parang a big pochero. Mahirap lutuin. Pero para this special. Is a staple sa bahay. Yes, carbonara. Okay. Eto ano to? Full cream. Ano lang yan? Ano lang yan? Yung cream. All-purpose culinary cream lang yan. Cream. Alam mo, you have to remember, ang mga ingredients ginagamit namin dito, madali hanapin.
inexpensive. Uh-huh. Tsaka, nakikita mo anywhere, sa grocery, di ba? Uh-huh. O sa supermarket, uh-huh, available. Yes. Yeah. Dapat actually lagi kang may ganyan sa bahay. Uh-huh. Yeah. Di ba? Cream. So, okay, haluin na natin ang pasta noodles, spaghetti na naluto. At this point, wala pang lasa yan eh, no? Ngayon, yung noodles, kung mapapansin mo, parang buo-buo siya. But the moment na applyan mo ng konting vapor from the heat, lalambot yan eh. Then, madali nang haluin. Okay. Sa dipahingi pa na isa, so, pang Sans, para ano, para ma-mix style. Do you cook the pasta together or... Hiwalay yung pasta. Siya. Cook na yung pasta natin, ano? Okay, so okay, dapat... Pati, oh. Mm. Okay, hindi, para kay... hindi mo... Hindi, para kay Belto. Mm. Para hindi siya mahirapan na haluin. Okay. Alam mo, si Sandy, bata pa kami, bully na yan eh. Oh. Dinadaan niya talaga sa tanda. Eh, paano naman po? Porke, mas matanda ka sa akin, ikaw talaga. Kasi sabi ko nga lang, dinadaan mo sa tanda eh. Sino mo mas matanda? Who's older? Talaga tinanong mo yun? Bel! Bel? Thank you for asking. That's enough. Thank you for asking. Okay. No, hindi pala. Thank you for asking. Papadala kita ngayon sa optical pagkatapos nitong show na ito. Okay. Now, at this point, Bel, lagyan natin ng ano, you put the Parmesan cheese. Okay. On top na, hindi ba yun when we serve? No, you just put it, mix it. Sige, so lalagyan ko ng Parmesan cheese. Actually, ang sarap ng cheese dahil bumubuo siya ng flavor. It gives it a more, parang whole-bodied flavor. Yeah. Pero alam mo, hindi kailangan Parmesan cheese lang eh. Pwede kang gumamit ng mga quick melt cheese, quick melt, cheddar cheese. Uh-oh. Tapos lagyan natin, alam mo, pag malapot na ganyan, lagyan natin ng konting tinakulan ng pasta water ito eh. Uh-oh. Belt, para... you can actually taste it today. Subukan, konti lang. So, pag... Actually, yan din ang sabi ni Lola Nora. Yeah. Mm. While you're cooking, always tikman taste mo your food. Because you cannot serve something na hindi mo natikman. Correct. Na a lot of people forget. Oh, yeah. Importante yan. Mm. You know, it's a part of life, diba? Napasayaw na si Bel. Ito, ganito, no? Ito, pagka, let's say, yung itlog, isa-serve mo na siya. Okay, just before serving, then you pour in the... Ah. Tsaka mabubuhos yung egg. Patayin na natin yung apoy. Oo. Patayin na natin yung apoy. Ako naman, oo. Di ba? Tapos, eh, kasi, tapos hindi ko alam po anong division of labor dito eh. Yung pasta, init ng pasta, lulutuin na yung eggs. So I'll put it, di ba magiging parang... It'll settle. Pero kaya nga sinasabi natin, last minute, just before eating, tsaka mo ilalagay. Diba? Okay. So lalagay ko na. Kasi one time ginawa ko and... Naging scrambled egg. Mm-mm. So Sandy, ito. Ayun, hindi siya naging scrambled egg. Pat, halo. Bilis. Halo. So at this point, sarap niyan. But pag iniwan mo yan sa labas, ko na. Pag iniwan mo sa labas yan, titigas. So kailangan dapat i-serve ito kaagad. Tandaan, alisin agad ang carbonara sa mainit na lutuan para hindi tuluyang maging scrambled ang ating eggs. Ayan na. Okay. Tasting. Masarap naman ang wala. Yeah, exactly. So lagay tayo ng ano? Cheese. Mag-grate ako ng cheese. Yeah. Diretso na dito. Ayan. Tama na. Okay. Chunk yung nilagay mo. Okay na, okay na. May chili flakes din. Chili flakes? Ako no. Ayaw mo ng chili. How about pepper? Ako pepper. Go. A little pepper. Konting pepper. Tada! Excited na akong matikman ang Pinoy Carbonara na dinevelop ng Lola Nora ni Bel. Masarap. Wow. Alam mo, iba yung lasa ng bell pepper in a pasta. Ang sarap pala. Oo. Masarap talaga. Parang it's ano, roasted almost, the taste. Tapos the bacon, smoky siya. So buong-buong flavor. Reminds you with pimiento eh. Yeah. Pimiento, diba? Correct. Mm-hmm. It's so malasa. At something I learned today, pwede pala ilagay yung egg after. Yeah. Right after. Adrian right after will love dapat. This. At ano, ako, Sandy, no? Ang bilis gawin. No, basta i-prepare mo na yung ingredients before. Di ba? Less than 10 minutes eh. Luto na siya eh. Basta importante talaga, pag nagluluto ka, may recipe ka, handa mo lahat ng ingredients, nakasukat na lahat, according to sequence of use. Correct. Para madali. Assemble ka na lang. Kailangan organize ka lang. You have to start with a good, simple, dependable recipe na masarap. Yes. Masarap. Yes. Oo. Ito, guaranteed. So kids, magugustuhan. I think yung also na takeaway ko dito is prep. Kailangan mo maghanda, di ba? Yung cream, yung oil, onion, or bawang, bell pepper, lahat nakasukat na. Yes. And yung itlog, nutritious ito, di ba? Kasi may itlog. Protein. Pang restaurant nga ito, pwede. Oo nga eh. Tapos may bacon, di ba? Actually, yun ang uso ngayon, Tito Sans. Ano? Like people na nagtitinda sa bahay because of the pandemic. And they wanna earn konting money side. Diba, pwede kang magbeta ng carbonara. Guys, you have to try this. Sarap nito. Pinoy Carbonara by Nora Daza.
Welcome back sa Lutong Dasa. Kasama pa natin ang ating pamangkin, si Bell. Si Bell, yeah. So Santi, ano ituturuan mo sa amin ngayon? Itong recipe na ito, ang tawag dito is lapu-lapu with tawsi. Iba't pwede kayong gumamit ng any kind of fish fillet, no? Okay. Lapu-lapu, ito, sole ang ginamit natin. Maya-maya. Pampanaw pwede. Miskin na may buto eh. Pwede ka pang bangus eh. Bangus. Pwede yung tilapia. Basta importante dito yung sauce. Sauce, okay. Okay, so umpisahan natin. Nandiyan na, naka-layout na lahat ng ingredients natin. So, pili ka lang ng iyong paboritong white fish. Tapos, ihanda na rin ang calamansi juice, asin at pipino, harina, mantika at tokwa. Imagine ninyo na rin ang lasa ng sarsa kapag ito ang ingredients. Cooking oil, sibuyas, bawang, luya, kamatis, tawsi, tenga ng daga, tubig, toyo, konting asin at asukal, at cornstarch. Magsama pa tayo ng paborito kong wansoy para pang topping. Wow! Yung sole, gagawin ko dito, hiwain ko muna into, ayan, 4 pieces, no? Same. So, ganun din. Okay, tama. Sole. Sole ba yung labahita, Sandy, hindi, sa Tagalog? Hindi, ito yung tinatawag nilang dapa. Ah, dapa. Yung flat, di ba? Ah. Alam mo yung dapa? Oo. Yun. Sole. Ay, ko lang nalaman. Ang labahita, ano yun? It's called labahita. Hindi ko rin alam eh. Tawsi. Saan ba nagsimula yung tawsi? Is that more Japanese? Chinese. Okay. Okay. Salt pepper, no? Tingnan mo na. Salt pepper. Ano yan? Chinese ang tawsi eh. Okay, so both kailangan, sides, kailangan i-season, yes, both sides. Now, kailangan isang hand. Mm. Pang hawak yung isa, pang siso. Kasi pag nabasayan, ako, didikit yung salt. Oo. So, balik na rin. Ah, ganun ba? Okay. Mga little, ano? Yeah. Tips. Yeah. And salt. Yeah. After this, lagyan na natin ang calamansi. Calamansi. So, yan pang-fresh or pantanggal fresh ng lansa. Lansa. Correct. Mm-hmm. Ito kasi acid eh. So, pantanggal ng lansa. Yan. Yan. Now, at this point, isindihan mo na yan. Isindihan na natin, okay? Actually, isang tip na tinuruan ako ni Tito Sandy is kumuha ng flour, tapos ilagay sa mantika, at pag nagbabubble na, alam mo, ready na yung pan. Mainit na siya. Tama, exactly. Yeah. You taught me that when we were cooking. Okay. Nakalimutan mo na rin. Nakalimutan ko rin. So, ito yung dredging station. Yes. Natutunan ko rin ang dredging station. Ibig sabihin nun, ihahanda mo siya in the flour or cornstarch. Okay. So, importante yan. So, ang gagawin lang natin, iba-brown lang natin ito. Lalagyan lang natin ang texture. At saka importante, kaya inaabangan natin na mainit yung mantika para ma-shock yung labas, magsisil yung mga moisture niya. Pero yung loob? Moist pa rin. Moist pa rin. Dapat hindi yung deep fry, no? Pan fry lang talaga. Sandy, ano yung tip mo para alam mo kung kailan i-flip? Hintay mo ba na medyo mag-brown yung side? Makikita mo yung mga sides eh. Magba-brown yan eh. Yan yung signal na medyo okay na luto na yung loob? Or kailangan hindi loob. Yung outside lang. Half cook kasi lang. Kasi later on, Del, pag nila... Isasalang natin sa sauce yan, doon niya i-finish yung cooking. Pero nilagyan na natin siya ng texture. Diba? So parang half cook lang. Yes, okay. Now, alam mo, hindi ko yan alam. That's a note na I'm gonna... Ito mga kailangan mo observe. Like yung sa dulo, manipis yung fish. Mabilis maluto yan kaysa doon sa makapal. Pwede mo na itabi yan, Pat. Ito. Oo. Pwede ko na itong i-ano. Itabi mo na yan. Itatabi ko na. Okay. Okay. Ako naman. Sige. No, lahat to, a little bit undercooked, di ba? Yes. Tama ba? Yes, okay. Ngayon, meron tayong cube tokwa. Ang gagawin lang natin, free-nye muna namin yung buok. And then, in-slice namin why para double ang texture niya. May malambot at saka may malutong. Sandi, iganong-ganong mo lang, Patrick, tapos itabi mo uli siya. Ah, okay. Okay na to. Konti pa. Hindi naman yung crisping. No, hindi kailangan. Kasi... alam mo, ang pagkain kasi, apart from dun sa lasa, mga textures importante. So, may lutong, may lambot, so, di ba? Isa yan sa mga natutunan ko sa aking mami, ha? Mahalaga ang lasa. Pero wag na wag mong kalilimutan na ang texture ay mahalaga din.
At itong tofu, good source of protein. Yeah, yung mga ano diyan, yung mga vegetarians. Oh, vegetarians. Okay, in the same oil, mag-isa ka between the bawang at saka ginger, ano mas matagal maluto? Yung ginger. So, unahin mo yung ginger, di ba? May quiz pa pala dito. Oh, may quiz. Yeah, no. Oh, ito yung mga teacher, nakita ko kinain yung bawang ng ano. Anyway, bawang. Okay. Tapos luya, tapos yung bawang. Okay. So wala pala tong onions or mamaya pa yung onions. Isimot mo, Belle. Huwag ka magtitira nga, sabi ni Tito tapos, Sandy. Ito, tomato. True. Okay. Ayan na, nagbabrown na yung luya. Sige, go. Ako, lagi akong takot na I'll overcook. No. Oh, may naiwan na kamati. That's when you add the next ingredient. Oh, yan. Lagay mo yung sibuyas. Oh. Sibuyas. Ang red na sibuyas, mas malasa yan eh. Pagka nagbe-burn na siya, kasi nakikita mo, then ilagay mo yung susunod na ingredient. Para babagsak ng daga. Yung temperature. Tenga ng daga. Tenga ng daga. Yung tenga ng daga, di ba Sandy, dapat ibababad muna yan sa tubig. Wood ear mushrooms. Oo. Babapad mo muna yan sa tubig. Yung daga, walang tenga. Chewy, ano eh, chewy tong texture na to. So meron tayong malutong. Yes. Chewy, malambot. Okay. Yan ay yung tausi. Tausi. Oh. Tapos lagay natin yung... Ayan na, ang bango na. Di ba? Naamoy mo yung ano, no? Yung development of flavors. At saka yung luya. Tubig. Tubig. Ito ang secret sa cooking ni Tita Nora. Kahit 1/4 teaspoon lang ng sugar at 2 tablespoons lang ng toyo, idadagdag pa rin niya para maging mas malinamnam ng pagkain. Walang shortcuts. Yeah. And you know what, Sandy? I remember what your mom said. Sabi niya, kaya naging hit yung kanyang cookbook dahil hindi siya nagtago ng secret. Yes. Sabi niya, unlike the other the chefs, they hold back. Diba, hindi nila sinasabi na secret, may secret ingredient. Hindi nila sinishare. Uh-oh. Kaya Tita Nora, talagang binibigyan niya lahat yung buong recipe para masarap talaga. Pwede na itong tikman, Sandy. Yung sauce lang. Sauce lang. Very good. Very well balanced. Oo, well, natitikman ko yung konting tamis. Oo. Yeah. Diba? Yung konting yung alat. Correct. Itong pampalapot nito, ang tawag dito slurry. Slurry. So combination siya ng cornstarch at saka tubig. Mm-hmm. Now, kanina, nahirapan ako i-mix kasi after a while, pag minix mo yung dalawa, nagsisettle yung cornstarch sa baba. Kailangan mong ano. Haluin ulit. Yan. So, now, buhos natin ng konti. Pakonti-konti lang. Yung pala yun. Now, pwede mo nang ibalik yung mga fish fillet. Tatapusin na natin. What about yung ano? Yung tofu. Isama mo na yung tofu pala. Sorry. Kaya unahin mo na, Belle, yung tofu. Good idea. Now, ang gagawin natin, siguro mga 3-5 minutes. Okay na yung fish. Then we can taste it. Balikan natin, ha? Lagyan mo lang ng konting greens, gaya ng celery leaves, for example. At ayan na. Itong tasting favorite time. Part natin, tikiman na. Alam mo yung topping nilagay natin na mention kanina, pwedeng celery leaves, pwede rin one sweet. Ang ganda. Tingnan mo ko ipa-plate mo yan, Sandy, parang pang restaurant. Or kung may pa-dinner party ka sa bahay. Di ba? Impressive. Go ahead, Belle. Belle. Ikaw una. Very good. Diba? Ang sarap. Ang sarap ng tokwa. Tsaka kakaiba. Talaga may tenga ng daga. May impress ang ano mo. Kung may bisita ka at ito yung serve mo. Tsaka iba yan. Isda. Mapapasayaw ka sa sarap. Mapapasayaw ka sa sarap. Alam mo, yung ginger, sobrang sarap din niya, no? Pambalanse. No, at tsaka yung tokwa, masarap kasi crunchy. Pero pag you bite into it, malambot na yung tokwa. Hindi lang yun. Oh. More than anything, it's healthy. Yeah. Correct. Diba? And ang bilis. Parang 15 minutes lang, tapos na. Anyway, you have to try this at home. Sarap. Nabel? Yep. Lapu-lapu with tausi or kung anumang fish ang gagamitin mo, di ba? Ready. Okay, another Nora Daza recipe when we come back. Sa pagbabalik ng Lutong Daza! Okay, this next recipe naman, another recipe in the... Cookbook? Your Lola's cookbook. It's called Chicken a la King. Go-to recipe ko rin to. Ang sarap-sarap nito. Ah. And you know, like kanina, we made a pasta, di ba? The sauce of this, you can make, pwede mo rin pang pasta eh. Di ba? Why not, no? Pag pwede may ulam. Natira, pwede mong itabi, lalagay mo na lang sa pwede ulam din ito. Pero ang ginawa natin, gumawa tayo ng mga
ito yung muffin, yung white bread. Gumawa tayo ng, pinasok natin sa muffin, then i-toast natin. Aha. So, nakapwesto siya. Yung tasty lang? Yung tasty, siniksik mo lang, aayusin mo lang? At saka ito, hindi kailangan flat lahat. Pwede mong ilabas din yung may brown. May mga ano. Para may presentation. Presentation is key. Question. So, yung white bread, tinatanggal mo yung crust. Tapos, pwede. Ginagawa mong parang i-form mo lang sa loob cup. Dyan. Oh. After that, lalagyan mo sa oven, ito-toast mo. Yeah. Pwede mo lagyan ng dry beans or bigas, for example, para mag-press. But like I say, hindi mo kailangan tanggalin yung brown eh. Mm-hmm. Para sa akin, okay. Sayang yan. Para crunchy, di ba? At saka medyo may malutos. Ano siya na kaganoon. Anyway, okay. Umpisa natin itong chicken na laking. Papakuluan natin ang ating chicken breasts with salt, peppercorns, carrots, celery, puting sibuyas at dahon ng laurel. Matapos ang 30 minutes, mayroon na tayong malasa na manok. At may chicken stock pa tayo na magagamit sa ating chicken alaking. Ang lasa at linamnam ng dish na ito ay manggagaling sa kanyang sarsa na gawa sa mantikilya, all-purpose flour, sliced bottom mushrooms, red at green bell peppers, 1/2 cup ng ating chicken broth, salt at white pepper, isang egg yolk, at kaunting Chinese cooking wine. At syempre, handa ng bread cups kung saan natin ibe-bake ang ating chicken alaking. Let's do this! Okay. Butter off. Dapat low fire kasi minsan nasusunog ko rin yung butter. Itong butter, parang gagawa tayo ng butter tsaka flour. Equal amounts of butter and flour. Ayan, nag-brown. Ayan, sige. Okay. Alam mo, importante kasi rito, maluto mo yung flour eh. Para hindi mukhang maglalasang starch siya. Now, pag nakikita nyo, malapit masunog na, then i-add nyo yung susunod na ingredient. Ito, in this case, mushrooms. Mushrooms. Yan. Okay. Yan. Yan. So, parang nag-settle na, nawala yung pagsunog niya, di ba? Tapos, bell peppers. Bell pepper. Ilik natin sa bell pepper. Magandang kulay yan eh. Masustansya din siya. Yeah, tsaka maganda yung kulay. Uh-oh. Red and green. Alam mo, important na pag nagluluto tayo, laging lagyan natin ng konting vegetable, diba? Correct. Kasi balanced meal. Ngayon, cream. Yeah. Cream all-purpose cream or gatas. Evaporada. Yan, okay. Yeah. Sige. Okay. So, pampakapal ba to? Yeah, creamy. Tapos ang nangyayari dyan, Belle, nakita mo kanina, medyo brown yung mga ano. Yung parang dinideglaze niya yan eh. So, dinadampot niya lahat ng flavors. Now, ilagay mo na yung chicken broth. Chicken broth. Okay. Tikman ninyo. Okay. Tikman na ngayon. Yeah, tikman nyo. Okay. Wala, kasi wala lasa yan eh. Gusto makita ninyo kung paano nagde-develop yung lasa. Ah. Okay. Yung sauce. So, meron na itong butter, cream, chicken broth. Tama ba? Chicken broth. Yeah, may konting flavor from the broth, pero wala pa masyado yan. Nalalasahan mo talaga yung bell pepper. Eh, okay, no? Now. Talagang yun ang mas okay. Ano. Now, ito, ang gagawin natin, lalagyan natin ng asin ng konti. Ah. Okay. Lalagyan lang natin ng konti kasi. See. Tapos, ang dish na ganito, kasi kulay puti yan eh. Mm-hmm. So, ang gagamitin mo, white pepper. Ihahalo na rin natin ang ating diced chicken breast meat. Chicken alaking na ito. At this point, pwede mo i-top sa ano eh, sa pasta, sa spaghetti. Actually, rice masarap din. Yeah. Sandy, alam mo bakit naging chicken alaking? Bakit hindi chicken alaking? yung parang, ang tawag nito, yung chauvinist. This wasn't naman a dish served only to kings. During the olden times kasi, mag-i-invento. Ng history. Sabihin nila, ano ba itong... Kailangan malapot siya, hindi dapat watery. Oh, kasi kung watery yan, ang mangyayari dito, pag nilagay mo, mababasa, di ba? So, papakuluan muna ito, bale, para kumapal yung salsa. Yes. Tapos, pag nilagay mo, medyo malamig na ng konti para nag-dry up na ng konti. Now, gagawa tayo, kailangan malinis kamay mo. Oo. One egg yolk. Patay mo na yung apoy. Ah! Bakit dapat patay yung apoy? Kasi ito, magluluto. Parang hindi mo na kailangan yung init nung... Mainit na kasi. So, ito na yung parang coup de gras. Finishing touches. Okay. Yeah, then you mix it. Laging may egg yung secret recipe. Alam mo, kanina even in Japanese cooking, pandaya nila yun. Pampasarap yung egg. Oh, yeah. Talaga? Saan ginagawa? Ano bang ginagawa ng egg? Sa sukiyaki? Alam ko lang sa sukiyaki. Linamnam. Yeah.
Ito naman, lagyan natin yung ating Chinese cooking wine. Sa grocery, mahanap mo yan. Mm. Para pampalasa pa pa yan. May ano yan eh. May distinct aroma. Flavor. Oh, ah. Oh. White wine kung gusto mo, pero ito okay na yan. Okay eh. Na. Pwede na yan. Cooking wine. Yeah. Oh, Bell. Tikman niyo muna uli. Tikman ulit. Oh, sige, use it, Bell. Pati akin na. Mmm! Sarap. Okay. Super sarap. Anong, akin okay. Na naman. Ito naman, ilagay mo na sa ano sa mga cups. Ay, lalagay ko na. Yeah. Maski na hindi siya ano mainit pa, okay lang. Idiretso na. Okay lang siya. Siyempre, yeah. Gusto natin may konti red and green para colorful. At saka ito, after nito, Belle, papasok pa natin sa oven para mag-settle at lumapot yung sauce niya. Mm. Okay? Okay. Ang dami pala ditong nagagawa, no? Madami yan. Tapos lagyan mo ng red and green bell pepper sa ibabaw so that maganda itsura niya. Itsura. Diba? Oh, sige, Bell. Sans, pwede bang lagyan ng cheese? Oh, why not? Alam mo, ibabalik yung question mo, ibabalik ko sa iyo yung question mo. Ano tingin mo? Because, ako pwede. Alam mo, gusto ko kasi, gamitin mo imagination mo eh. Diba? Pagka lumunok kayong, na then nag-i-imagine ka eh. So I want lagi pag tinatanong ako, binabalik ko sa kanila, ay ikaw ano tingin mo? Para sila mag-imagine. Parang masarap may cheese rin. Ayan, nakita mo yung kay Belle, ang ganda oh, may mga colors yung kay Patpi, bland na bland. Punong-puno niya. Oh, hindi yung colors eh. It's the colors. It's the you color. Eat with your eyes. Yes. Your, diba? Correct. Okay. Ayan. Pasok. Okay. Ayan natin here. Ayan, siguro mga ilang minutes dyan sa... 300 degrees, mga 5 minutes. 5 minutes ayan. Lang. Yeah, 5 minutes lang. Mabilis tandaan mo, yung bread, pag ginanon mo, ito toast mo ng konti yan eh. Mm-mm. So medyo firm na siya. Di ba? So parang to seal everything off. Yeah, lang. Yeah. Para kasi pagka hindi toasted yan at basa, mababasa yung mababasa. Ano. Mababasa. Pag kinain mo, magiging shawl. Na-imagine ko rin, Sans, pwede yung pandesal, ibukas mo, para kunyari tamad ka na ilagay pa sa cup-cup na gano'n, ipapatong mo na lang tapos ipapasok mo sa oven. Yun, pero tatapon yun. Hindi, yung konti rin i-manage mo. Kasi pero yung pandesal kasi mataba yung ilalim niya, di ba? So, kaya niyang i-absorb. So, paano? Then, put it in the... Para naging chicken a la king. Chicken a la pandesal. Hindi, pero masarap yun. Bottom line ito, masarap. Kasi pampalaman. Yeah, sarap nito. Okay. Okay. That's done. Abangan natin. We'll taste this. Okay, ready na. Come on. Ready na. Na-try na natin. Actually, makikita mo yung difference ng... Basa kanina, tapos pinasok sa oven. Kasi medyo nag-settle yung ano, di ba? Ayan na, yan na yun. Ay, ang ganda! Oh, ang cute niya tingnan, toasted. Tignan mo yung textures niya na. May cream, may lutong, di ba? Tapos masarap yung ano, tignan mo na. Alam mo, I'm so proud of Lola Nora dahil naisip niya to in the 60s. Yes, so, di ba? Yeah. Isa na namang classic Nora Dasa dish ang napakadaling gawin. Ang chicken a la king, galing! Ang sarap niyan. Tsaka unusual. Unusual. Diba? May impress ang mga bisita mo niya, no? Maganda yan pang merienda, canapes, kung gusto mo maging social. Oo, aperitif bago aperitif. Kayo kumain. Diba? Hors d'oeuvres! Yes, tama. Sa pagbabalik, ano, titikman na natin yan. Totoo talaga ang sinasabi nila. Food really does bring family together. Salamat sa ipinamana sa aming love for food ni Nora Daza. Nagsama-sama kaming tatlo ni Belle sa isang programa for the very first time. Okay, bago tayo mag-feast Bye-bye. Dito sa ating... bago sa... Oo nga, matitikman yan ang pinakamasarap. Kwento natin muna. Belle, you have 2 kids, right? Yes. They're on boys. Baltazar and Valentin. Ang puno ng mangga. Anyway, what does it feel like? Parang feeling na may, ano? Ang hirap pala. Ang hirap pala to be a parent. Pero very fulfilling, I think. Ang mas mahirap, Belle, kasi you live most of the time abroad. Sinong tumutulong sa'yo pagluto? Well, meron akong yaya. My yaya has been there for a very long time, actually. Minsan pinapagalitan ako. Minsan siya, tapos minsan ako nag-orchestrate, or minsan ako din. Pero ang Balti says, no, you don't cook. Sabi ko, hindi mo lang nakikita, but I cook. Ano masasabi mo specialty mo? Mahilig sila sa pasta, kasi my husband's French, so I always do pasta. Beef stroganoff of Lola Nora. Yeah. Ngayon, pwede nang isama ni Belle ang 4 pang classic Nora Daza recipe sa kanyang cooking repertoire. Pwedeng-pwede na makipag-bonding sa kusina ng kanyang mga in-laws.
pinatikman namin sa mother-in-law namin, adobong puti. Napakasarap. She loved it. Oh, yeah. Really? Yeah. Kaka-proud. You know, patis and suka. Walang toyo. Alam mo yan ang feeling ko before. Nung meron tayong Philippine restaurant sa Paris, pag nagugustuhan ng mga Frances na talagang pinakakain ko ng supo na may taba ng talangka. Saan galing ito? Yeah. So proud ka na Filipino. Diyan nag-start yung passion ko na i-promote ng Filipino food. Dahil sarap ng pagkain natin, di ba? Yes. So kakaiba, di ba? Hindi yung pangkaraniwan, di ba? Yung talagang kaiba-iba ang lasa. Pero bago yan, tayo muna ang magbabonding sa kakaibang sarap ng ating chicken na laking in bread cups. Okay, tinitipan ko na to. What can you tell? Let's talk about textures muna. Ano mga texture na titikman mo? Crunchy yung bottom, tapos yung sa taas. Napaka-crunchy, crispy. I think important yan pag kumakain kasi naririnig mo. So enjoy na enjoy ka. Ito, magasarap. Kasi sans, yung natitikman mo yung tinapay, di ba? Tapos yung cream, tapos natitikman mo rin syempre yung manok, tapos yung green and red bell pepper, talagang lumulutang. Na-imagine ko na siya na keso, mas masarap. Gusto ko lagyan ng keso next time. Alam mo, gamitin ninyo imagination niyo. Kaya importante, lagi sinasabi ko, pag tinatanong ko, anong suggestion mo sa mga anak ko na gusto maging chef? Alam mo, kumain ka sa lahat ng lugar, tikman mo lahat, para parang fina-fine-tune mo yung panlasa mo eh. Di ba? So, mag-improvise ka. Pahala ka na. Imagination mo. Gamitin mo. Paano ikaw mag-imagine? Totoo yun. We have to try new things para matuto. Di ba? Bel, tawagin mo yung napaka-pogi mong bunso. Tingnan natin para makita nila at matikman nila. Ayan. Ito, tandaan ninyo ha. Ang puno ng mangga. Ayun lang, sasabihin kanina, ko. Kanina, mangga. Bel, come. Bel, halika na. Bel. Akala ko yun. Ayan. Okay. Oh, ito ang bunso ni Bel. Tingnan mo, ang pakapogi naman itong si Valentine. Dips ni Glory, di ba? Dips ni Glory ba yan? Tsaka tingnan mo ang kanyang pilik mata. Ang pogi-pogi mo. May hangin eh, pag gumaganon siya. Bakit Valentine ang kanyang pangalan? Actually, ang hirap mag-isip ng pangalan na parang same kay Baltazar, na medyo mahaba. Asawa ko nag-isip, Valentine. Ayan, tingnan niya, titikman niya. Kung sino mo gusto na niyang tikman. Ayan ang taste test. Yeah. Acid test yan, Sandy, kung magugustuhan ni Valentine. Ayan ang dasa, dito mo, bata pa. Marunong na kumain, Yummy. Is it good? Gusto mo matatakutin. So ano na natin to? Apo, di ba? Grand nephew. Nephew ba? Nephew? Nisi si Ben. Just joking. O naman, nagpapatawa lang. Sumisimple lang ha. O, di naman mahilig siya. Oh, hilig niya. Actually, isang tip para sa mga mommies out there. Pag bata pa, pag baby, bigyan niyo ng iba't ibang klaseng pagkain. Yes. Kasi hindi pa sila masyadong namimili. Exploring pa sila. Yes. At pag hindi nila gusto, introduce nyo ulit, paulit-ulit. Kasi dyan nasasanay mga bata na kumain ng mga healthy vegetable. Huwag nyo sasanayin sa mga fast food, di ba? Dapat yung talagang lutong bahay, Sandy, para mas healthy. Alam mo, ano ito eh, ang pagkain kasi parang damputan ng mga recipes yan. Kasi, like binanggit ko before, pwede kang magluto ng pinakamasarap, pero kung masyado mo madalas niluluto, magsasawa sila. So, itong show na ito, nagbibigay kami ng mga recipe ideas sa inyo na simple, madali hanapin ingredients at masarap. Mura pa. Yeah, reasonable yung price. Reasonable ang price. Isa pa. And lastly, I think ang isang tip din para sa mga mommies na nanonood is yung mga ingredients is hindi mahirap hanapin. Meron kayo for sure sa bahay ng tinapay, di ba? Ng konting vegetable, manok. All-purpose cream. Hindi mo, minsan kasi ang hirap pag mukhang masarap tapos ang daming kailangan. Pupunta ka pa sa specialty store. Ayun o, para dun sa mga hindi pa masyadong experience sa kusina, importante magkaroon ko ng masarap, number one. At saka simple at madaling gawin mga recipe because nagbi-build ka ng kumpiyansa eh. Lahat ng ginagawa mo sa umpisa mahirap eh. Pero pag may kumpiyansa ka na, ayan na. Pwede na yan, di ba? Tuloy-tuloy na yan, di ba? Di ba, Valentine? Yes, correct, Valentine. We. Maliban sa easy to follow recipes natin today, ang tip ko sa inyo ay aralin ninyong lutuin ang inyong favorite family dishes. Unang-una, alam nyo na kung ano ang tamang lasa nito. Pangalawa, nariyan lang sa inyong paligid ang best teachers, ang inyong mga magulang, tito, tita, lolo at lola.
ba, Sandy, ang sarap talaga, ang pamilya Dasa, lagi tayo nagtitipon-tipon sa harap ng pagkain. Yeah. Di ba? Yeah. Kaya tinan mo yung mga katawan namin, pwera si Belle. Dinamay na naman si Belle. Kanina, dalawang inasal ang kinain niya. Ginawang harap, tapos dinessert yung carbonara. Tapos dinadamay pa ako. Panay nga, diet ka. Dalawang bowl ng chicken, alaki, kinain mo. Pero walang kanin. Oh, ay, walang bread. Bale, oh. Pero may cream. Oh. Pero nevertheless, masarap ang kainan. Maski na napakasimple, pero basta sa kasama mo ang mga minamahal mo sa buhay. Definitely. Diba? That's the best time to get together. That's the best making time. Making memories together. Alam mo, Belle, ako, pag meron akong, let's say, Japan food tour ko, masaya ako at saka malungkot kasi gusto ko may experience nila yung dinadaanan mong enjoyment at that time. So, ang pagkain, pag nasarapan ka, ang una mong iisipin yung mahal mo sa buhay. Mahal mo sa buhay. Correct, tama. Then you know it's that good. That good, that you want to duplicate it, diba? So that your children will also experience and taste what you're tasting. Oh wow! Wow, tingnan mo. Hit na hit! Wow, go! Go, Valentine, go! Okay, yeah, you're looking at your okay, pretty well, tita patty. Well, thank you so much. Thank you, Valentine. He said yes! Thank you for having me here. Ano po talaga, ang ganda-ganda ng ating pamangkin at ang ating apo na. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Maraming salamat. Magbabalik ang Lutong Dasa next week. Huwag niyo kaming iiwanan. Kailang nagiging super sarap ang Pinoy food. Siyempre, araw-araw masarap ang sariling atin. Pero siguradong nagiging extra sarap pa ito kapag matagal-tagal ka nang hindi nakakakain nito, di ba? Kaya kayong mga nagbabakasyon abroad at kayong mga balikbayan natin, para sa inyo ang menu natin today dito sa Lutong Dasa. Hello and welcome to Lutong Dasa. Cooking Cousins Cooking tayo. Cousins. Si Papi, ano to? Favorite cousin ko to. Ito red, favorite cousin ko. Itong pinakamatanda naming pinsan. wag mo naman na i-rub yung chako, baka makatulog ako. Ito naman. Anyway, ang gagawin natin, mga favorite Pinoy dishes na nami-miss mo pagka, let's say, bumiyahe ka, for example, na wala ka ng mga 1 week, 2 weeks, hahanapin mo. Lalo na kung European food, no? Walang kanin yan eh. So, hahanapin mo. Ito yung mga pagkain na masarap na nagsasalo-salo kayo. Yes. At saka yung favorite ng mga Pinoy, yung tinatawag nila boodle fight. Boodle. Ayun. Kamayan. Diba? Yung boodle fight, yung may banana leaves na yes, dyan, yes. Tapos may kanin. Ang origin yan, sa mga sundalo pala. Sundalo. Diba? Kinikwento ng friend ko na nag-training. Nilalagay nila dyan. Tapos sardinas, tapos nakatayo lahat eh. Oo. Nakatayo lahat. Alam mo, nagturo sa akin, first time ako tikim ng boodle fight, yung dati kong boss, si Secretary Reyes, di ba, general yun? Ang kwento niya, ang boodle fight, ano nga, isda lang nga yan, di ba, sardinas. Mm-hmm. Tapos sinisingit nila ng sili. Para? Para kasi, unahan yan sa pagkain. Uh-oh. Since lahat kayo nag-ano, pag natikman mo yung sili, maanghang ka, aalis ka, so there's more food for them. Ganun yun. Kaya talaga, yun ang style ng mga sundalo niya. Lagyan nila ng sili. Parang may mga dynamite, di ba, yung sili. That's funny. That's true, ha? That's how they do it. Dito sa Lutong Dasa, puro masasarap lang ang isasama natin sa ating kamayan extravaganza para everybody happy. Nasa inyo na yan kung magtatago kayo ng sili. Sisimulan natin ang lahat sa pambansang boodle fight favorite, ang inihaw na baboy. Magdadagdag din tayo ng isang Bacolod staple, ang chicken inasal. Masayang magkamayan kapag may binabalatan, kaya maghahain tayo ng nilasing na hipon. At syempre, hindi mawawala ang ating napaka-versatile na Pinoy salad. Isa sa mga paborito, hindi pwedeng mawala sa boodle fight, ay inihaw na baboy. For sure. Ako, maski na hindi boodle fight, inihaw na baboy, kasama yan sa top favorites. Correct, correct. At saka, the best cut for that is liempo. Liempo. Okay, now, para sa akin, may iba-ibang klaseng inihaw na baboy. May timplang, may toyo, may suka, may bawang, seven may 7-Up. Ako sa akin, pinakagusto ko, rock salt and pepper. Rock salt. Ako rin. Pareho tayo. Diba? Nagpagpinsan talaga tayo. Hindi kasi, Pat, marami mga dishes, dinadaya nila by adding pork fat eh. Oh. Ito na yung pork fat. Yan na yung pork fat eh, di ba? So correct. Ito na yung wala ka na. Ang sabi lang ng isang friend ko,
kailangan lang sariwa yung cuts ng liyempo. Tsaka lean. Hindi naman itong liyempo lean, na to. Oo, kukunti lang yung taba. Oo, ang ganda. Kaso pag kinagat mo siya, kunyari, hindi mo napansin yung taba, pero kakagatin mo rin. Pero ako minsan, pag bumibili ako sans ng ano, liyempo, gusto ko medyo yung mataba-taba yung taba. Oh. Kasi di ba, pag iniihaw mo yan, yun yung nagiging malutong. Yes, diba? yes. Oh. Kasi kung masyado puro karne, nagiging matigas eh. Yung taba gives it that little juiciness. Yeah. Correct? Para marbling yan eh. Oo, marbling. Ayan. Basta sariwa ang karne, pwedeng-pwede mong i-highlight ang flavor ng liyempo gamit lamang ang salt and pepper. Sabi nga ng iba, sometimes simple is best. So, rock salt, no? Rock salt lang. Ang ilalagay mo at saka paminta. Ito, ginagamit ko lang grill dito just for us dito sa kusina. Pero, kung meron kayong uling... Oh, ihawan. Oo, perfect yun, no? Perfect yun. Minsan, gusto rin natin ng kakaibang lasa, di ba? Isa sa mga paborito kong gawin sa inihaw na liyempo ay i-marinate dito sa toyo. Calamansi juice, asin, paminta, bawang, at banana ketchup for 1 hour. Sarap! O para may iba, pwede rin kayong gumawa ng dry spice rub gawa sa brown sugar, chili powder, paprika, garlic powder, dried thyme, onion powder, asin, at paminta. Oh, ito na ibang timpla ng inihaw na baboy, di ba? Pero liyempo rin siya. Mm-mm. Okay. So, ito may toyo. Yung iba nilalagyan nila ng brown sugar so that pag chinar mo siya, may tosta. May tosta. Oh. Like I mentioned nga, yung mga iba, alam ko naglalagay ng 7-Up. Oo, iba-iba. Totoo ba yun, Sandy, yung 7-Up nagiging tenderizer? Nagpapalambot? Ay ko, napasok ko na ba? Hindi totoo. Pagpatamis lang, no? Actually, ang mga soft drink kasi, very acidic eh. Oh. So, akala nila nakaka-tenderize. Oh. Pero I don't really think so. Oh. Diba? So, anyway, mag-ihaw tayo nito. Ito yung version ko na gustong-gusto ko. Ako rin. Okay, yan. Simpleng version. Ito yung dry rub. Yan. Pero ang ganda ng amoy, oh. Naamoy ko yung paprika, oh. Yung paprika. Pwede mo rin isarado na ngayon. Now, kung wala kayong ganito, ang suggestion ko talaga, the best is... Uling. Uling. Oo. Ang mura ng uling. Uling. Oo. Di ba, tapos ipapay-pay mo. Yeah, di ba? Pero like I say, kailangan yung distance. Hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa naman. Pero pat gusto ko kasi medyo tostado talaga. Oh, yung pag-iintaba na malutong. Oo, ako rin. Tapos isang sauce mo sa sukat na maanghang, na maraming sili. Oh. Eh, kapag linalagyan mo pa ng toyo, or toyo suka, o suka ka lang? Actually, sa akin, hindi ako naglalagay. Salt, pepper lang, inihaw lang ako kumain. Ako hindi. Gusto ko may sasa. May suka na may konting toyo, may bawang, may kalamansi, may sili. Ayun ang mga gusto ko. Yan ang kain Pinoy talaga, no? Oo, kain Pinoy. Tapos nagkakamay ka. Yow! No? Na mainit na mainit ang kanin. Nako! Ayan ang masarap. Pag nag-boodle pie tayo, maglalagay ako ng sili dun sa ilalim ng kanin. Ako rin. Ako rin, lalagyan ko yung pulang sili. Yung napaka-anghang. So, balikan natin to pag naluto na. Habang iniihaw natin ang 10 minuto ang bawat gilid, bibigyan pa namin kayo ng isang tip. Hanggat maari, huwag niyong hugasan o ibabad ang inyong pork sa tubig dahil natatanggal nito ang malasa nitong natural oils. Okay, ganito gagawin natin. Mm-hmm. Putol-putol naman tayo para individual yung ano niya. Yung portioning niya, okay? Okay. Ganyan sizes lang pa. Diba? Bite size. Oo, bite size. Kasi konting ganyan, tapos maraming kanin. Ito, sige. Itong masarap. Tapos, para isang subo lang, no? Oo. Tapos kunyari, kakagatin mo yung laman lang, pero may nakadikit na taba, di ba? No? Niloloko mo yung sarili mo, gano'n. Walang lokohan. Mas mura to kumpara sa baka, di ba? Mahal na ngayon. Ang mahal na ngayon. So, medyo nagmahal na rin ang baboy, parang mga 300 pesos isang kilo, liyempo. Pero, pag ikaw mag-iihaw nito, mas mura kaysa sa nagsisteak ka, syempre. Pero ito, Pat, alam mo, itong klaseng ulam na ito, yung konting ulam, maraming kanin. Maraming kanin. Yung malasa, di ba? Oo. Hmm. At saka kung gusto mo, para makatipid ka pa sa ulam, maraming sarsa. Yun. Di ba? Ako gusto ko yun eh. Isang pirasong pork chop, tapos pork chop. Mga walong tasang kanin. Di ba?
Parang ang lupit naman doon. Yung binabudget mo yung ulam, di ba? Hindi ako, ang proportioning mo dyan, isang pork chop, isang tao. Oh, so kung apat kayo, apat na pork chop lang i-anuin mo. Actually, marami na nga yun eh, di ba? Diba? Minsan, apat na, isang pork chop, apat kayo. Ang init, oo. Ano yun, yung parang hindi pilit yung situation, yung talagang wala nang iba. Wala nang iba. Sarap na gano'n, ano? O isang pirasong manok, tapos daming kanin, baba, meron kang seasoning soso, ay naku, patay kang bata. Maraming kanin, pag ininom mo yung coke, may rainbow, di ba? Sarap nun. Pagkausap mo talaga, mahilig kumain. Ang sarap mag-imagine. Ito nga, nagpipigil lang ako. Gusto kong magtikim eh. Sarap! Okay na to. Ready to serve na to. Assemble na natin yung iba. Tatlong napakasarap na versions ng ating pinakamamahal na inihaw na liyempo. Ang dali lang, di ba? This is going to be isa sa mga few dishes para ma-assemble natin yung ating boodle pie. Kaya hindi natin ito muna tinitikman dahil kailangan natin i-reserve para sa boodle pie. Balansin-balansin ito. Diba? Meron tayong seafood, yummy chicken, pork, may gulay tayo. At gulay. Magugulat ka sa gulay natin. Ang sarap. Magbabalik ang Lutong Daza! Boom! Isa sa mga favorite places or yung probinsya na gustong-gustong-gusto ko is Bacolod. Para sa boodle fight? Para sa boodle fight. At saka sa akin, pag nagpunta akong Bacolod, hindi pwedeng hindi ako magpunta sa Manukan Country. Yes! Di ba? Ayam ko rin yan. Di ba? Yung Manukan Country. Now, etong recipe na ito, this is an authentic Bacolod recipe or inasal recipe, no? Ang key talaga dito is yung suka. Suka, alam ko. Now, akala ko before dahil sa Bacolod, maraming sugar cane. Kala ko sugar cane vinegar, hindi pala. Hindi, it's coconut vinegar. Oh. Pag hindi coconut vinegar ang ginamit mo sa inasal, ibang lasa. Okay. Yung tawag nila dyan, sinamak. Yun, di ba? Sinamak. Correct? Sinamak. Galing talaga ni Patty. Alam mo, malalaman mo yung matakaw eh. Alam niya lahat eh, di ba? Mana-mana yun, ha? Mana-mana. Magkabagana kami niyan eh. Baka iniisip ninyong nakaka-intimidate gumawa ng chicken inasal ng Bacolod? Nako, trust me. Basta nakahanda lang ngayong ingredients nyo, simpleng-simple lang ito. Nasa marinade talaga ang sikreto sa chicken inasal. Dapat nandyan ang lasa ng toyo, coconut vinegar o sinamak, bawang, luya, calamansi juice at lemongrass. Ito ano ito eh, optional ito eh. Itong yung tanglad, no? So, tanglad. Kumuha ka ng ganito. Para lang ilabas mo yung mga juice. Yan, ganyan lang. Yan. Oh. Lagay natin ng ganyan. Very important din ito eh. Pag galit ka, di ba, pwede? Gusto ko yung pangpadlabas ng galit yan eh, di ba? Isang kapak! Ha-ha! O yan. Di ba? Ang ganda ng amoy ng ano eh. Ng tanglado, oo. Malinis, di ba? Okay na yan. So, lagay natin itong ating toyo. Toyo. Lagay natin itong ating ginger. Luya. Maraming luya, di ba? No? May kalabit. Alam mo, ito yung mga amoy na hinahanap mo eh. Mm-mm. So, grated ginger. Huwag mong ititipid yung luya. Hindi. Maski na mahal-mahal ng konti. Huwag lang sobra. Also, huwag diba? Sobra. Yan. Bawang. Tapos, alam mo, ang usually ginagamit dito, kung gusto mo, ilagay mo sa plastic overnight sa refrigerator. Yung Ziploc, diba? Yes. Para hindi lumabas yung ano, timpla. Yan. Tapos, ang importante din dito, pagka kasi ihaw ito eh. Part nung sarap ng inasal, yung sa charcoal. Diba? Now, importante naman, napapansin mo, pag hilawan chicken, anong part ang mapula-pula? Yung nasa mga litid-litid. Sa mga buto, buto-buto, diba? Buto. So, lalagyan mo ng slice mo. Dun sa may buto, diba? Buto, correct. Okay. Kasi ito yung pinaka-matagal maluto. Maluto, eh. Yung malapit sa buto. So, lalagyan mo ng konting hiwa, diba? Yeah. Para makapenetrate yung uling. Para maluto ka agad. Yan. Kasi dapat, di ba, kailangan paalala mo, Sandy, na dapat ang manok talagang linuluto ng mabuti. Dahil kung hindi, kung hilaw yan, salmonella ang pwede nilang magkasakit. So, ayan na. Okay, buhusan mo na yan, Pat. Okay, buhus ko na. Ayan. Ihanda na rin natin ang ating basting sauce na gawa sa melted margarine at achuete powder. Gagamitin natin nito mamaya habang nag-iihaw. Hintayin natin matunaw. Matunaw lang siya. Matunaw yung margarina tapos yung achuete. Yun lang. Yun lang. Yan ang basting sauce niya. Yan ganun kasimple.
Naku, Sans, alam mo, may naisip ako, pag may natira dito sa basting sauce na to, may naisip akong gawin ano? Dito sa matitirang ano, sauce. Secret, mamaya, ituturo ko sa'yo. Okay lang, no problem. Alam mo, pagutom nga, misero, kakainin mo. Oo, kakainin mo talaga, yeah. Hindi ka na choosy. Ito, ngayon, ang pwede mong lagay dito, yung chicken fat. Diba? Chicken fat. Yan. Paano nakukuha yung chicken fat? Sans? Kukuha ka lang ng dry pan, non-stick pan, tapos meron ka mga balat ng manok, yung mga tira-tira, yung mga sa puwet, normally, di ba? O, sarap din yung puwet. Huwag mong tanggalin yun. Huwag mong tanggalin yung puwet. Yung mga tabi-tabi, no? Tapos, itusta mo lang siya in very, very low fire, lalabas yung mantika nun eh. Ayun na yun. Tapos, pag nilagyan mo na ang tsuwete, yun na yung chicken oil. Okay. Oh, yan na. Oh. Now, if you have time, kung may oras ka, i-marinate mo overnight. Overnight. I-ano rin natin to, di ba? Pwede rin i-turn-turn once in a while para tama yung ano, even yung pag, ano niya, even yung pag ano, ang sarap magluto pagka mahilig kumain yung kawasama ko eh, di ba? Eh kami nila, Patpi, pag kumain kami, talaga kami. Hindi kayan eh. Actually, lamon tayo eh. Lamon. At saka ano, habang nagsasalita, puno yung bibig. Nakakapagkwentuhan, gano'n. Multitasking ang tawag doon. Naglilipat na ng kanin. Okay, ready na to. Ready na. Sige. Ihaw na tayo, Pat. Okay. Habang iniihaw, tuloy-tuloy lang i-base ng manok para siguradong hindi ito matuyo. Importante rin, Pat, yung distance ng apoy at saka yung chicken. Chicken. Kasi kung masyado malapit, sunog yung labas, ilaw yung loob, di ba? Hirap ka mag-uling, yung ihaw sa uling. Oh. Ako pinapasok ko sa oven. Sa oven. Pwede rin sa oven to. Of course, iba lasa, no? Iba, oo. Oh. But, or ako, ginagamit ko, kasi pag nasa condo, yung linalagyan ko yung grill pan, tapos yung ano, dyan sa lutuan, yun ang apoy pa rin. Ah, okay. Pero hindi sa oven. Yung charcoal kasi, ano eh. Iba eh. Oh. Pero ang maganda sa oven naman, eh siguradong luto lahat. Oo. Di ba? Ito na yung inihaw na manok. Manok natin, yung inasal. Chicken inasal. Amoy mo. Tell me kung ano na amoy mo. Manok. Hmm, amoy barbecue. Hindi, pero yung ingredient. Naamoy mo yung ano, yung suka. Suka, yung toyo. Oo. Di ba? So ito na yon. I-assemble na natin yung iba. Pag nakita mo ito all put together, matatakam ka dito. Alam mo, meron tayong natirang basting sauce, yes, di ba? Yes, oo. Ano gagawin natin? Kanin. Isi, parang sinangag. Gutom na gutom si Pat. Sinangag. Para sa mga mahilig sa kanin, masarap na idea ito. Fried rice gamit ang ating natirang basting sauce. Mag-init lang ng mantika, tapos igisa ang bawang hanggang ito'y matusta. Ibuhos ang basting sauce sa kalan at idagdag na rin ang lutong kanin. Adjust mo lang ang lasa kung kinakailangan. At meron ka ng malasang sinangag. Ito yung ano, margarine at saka yung achuete powder. Achuete powder. Tignan mo ang itsura niya. Oo, diba? Tignan mo. May lasa na yan. Flavor may lasa. Din. Correct. Oo. Look at that. Wow. Diba? Yan, kakamayin natin mamaya. Ice cream ito. Diba? Hindi masarap yan sa kutsara. Oo ka, diba? Parang bitin yung taste. At saka huwag ka na mag-kuchinyo-kuchinyo. Diba? Kamay, ganyan. May chicken inasal ka na, may sinangag ka pa. What did we tell you? Ang dali, di ba? Sandy, meron na tayong manok, meron ng kanin, meron na tayong inihaw na baboy. Kompleto na ba? Hindi pa. Alam mo, meron pa tayong iso-surprise sa kanila. Kasi meron tayong guest na gusto ko makita yung natural nila na reaction pag na-experience nila yung boodle fight na ipipresent natin sa kanila. Oh, yun. So, sasamahan nila tayo gawin yung nilasing na hipon. Yung. Para may seafood, may chicken, may pork, tapos mamaya may ensalada pa. So, complete. Ating balance, food. Yeah. Ano, di ba yung food groups? Yeah. Okay? Yeah. So, magbabalik po ang Lutong Dasa! Okay, to put a balance to our dish, no? We've had what? Chicken. Inasal, meron tayong iniyo na baboy. Ngayon naman, seafood. Seafood. Okay? But hipon. Hipon. Before we do that, we will call in our special guests. Plural, ha? Uh-oh. Ito, sila sa isa sa mga pinakamagandang couple in show business. Napakagandang babae, napakaponging lalaki. Very talented. Nai-insecure tayo. Huwag muna ako idamay. Ikaw naman. Dinamay pa ako, pambira. Walang
walang iba kundi ang The Crawfords, Billy and Colleen Crawford. Ayan, tingnan mo naman ang papaya. Ganda-ganda. Ayan, such a pleasure to have you on the show. Hello, 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 hello. Ayan, dito ka, Billy, sa tabi ko. We are here again. No. And we're excited to eat, brother. Yes, of course. Kasi newlywed couple sila, pero 4 years na rin. How many years na? Newly 4 years. At napaka-pogi ng anak nila, Sandy, si Amari. Kamukha ni, ano, Colleen. Ni Colleen. Kaya pogi. Hindi ko kamukha. Pero Colleen, ikaw ba nagluluto? For Amari. For Amari. Okay, that's a start. That's a start. Yes. Pero kasi puro healthy. It transfers naman to ano, food for us. Kasi nilaga or sinigang. Oh, yeah. Sa pagiging. Which you like for us. For yung mga magulay. Magulay. So, healthy, in short, yung mga patapon or leftovers sa akin. Kay Amari yung fresh. Hindi naman, di ba? O ito, ituturuan na tayo okay, ni Sandy. Okay, actually simple lang itong dish na ito. This one is called nilasing na hipon. No? Mm. Ang nilasing kasi gagamitan natin ito ng inexpensive na Chinese wine. You can find this in the grocery. Lahat ng ingredients nito, mahahanap mo rin sa grocery. Ang suwahe, toyo, green onions, oyster sauce, grated ginger, sesame oil, siling labuyo, calamansi at ang Chinese wine. Then you can you can just put it here. Okay. Yeah. Okay lang, okay lang. It's okay, it's okay. Iinit naman yan eh. Wait. Yan mo na lang. Ibakan mo na lang siya na ganyan. Yawn. 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 Billy, somebody told me you lived in Paris? Yes, sir. Oh, where? Where in Paris did you live? I lived everywhere. What Paris, part? What part? Franconville, which is north part of... Okay. Marunong ka pa ba mag-French? Oui, je parle français. Oh, ayun nga. Sige nga. I forget it all about. Nakalimut ako niya eh. Nakalimut. Alam mo, mag-practice eh. Maraming difference eh. Sila natuto mag-Tagalog sa akin. So anyway, teka mo na, balik na tayo. Ipakilagay na dyan na... Yes, remove the cover. Yes, okay. So saan ka? Doon kami sa ano eh, Bailey, sa may Pantheon kami. Ah, Pantheon. We're the Philippine restaurant. Yes, yes, yes. I work there. Malapit lang kasi sa Champs-Élysées. Yes. Around that area and Arc de Triomphe. But I lived medyo far away from Paris mismo. North of Paris or south of. Yeah. How long did you live there? It was almost 6 years. Six years? Tino mo siya 6 years na alala niya mag-French? Itayo mo naman yung bandila natin. 1970s ito eh. Tatay niya hindi mo pinapakanan ito. Talaga, pati. Eh, ito kami. Parang napasama yata yung dalang namin. Talaga kami. Ano, karinyo brutal kami eh. So, mamaya babatuhin ko bahay niya. Ito, the moment it changes colors, siguro naging orange siya. Okay na yan. Mga ilang minutes yan? Siguro mga 5-10 minutes. Mabilis ang pili mo siya. Yes, one of the easiest. Ang buhay talaga nito, nandito sa sauce nito. Ito yung toyo. Okay, siya na ako mahilig sa sauce. Yan. Ikaw naman. Sige. So after yan, or... Oh, yan ang dipping sauce ng shrimp. Yeah, because on its own, walang lasa. Walang lasa. Walang seasoning. Go, lagyan mo na yung ginger. Ginger. The whole thing, right? Well, there's a little sweetness on the oyster sauce next. Mm-hmm. Oh, I can't wait. Ang nilalagyan pa ng oyster sauce. Yes. Para may konting tamis, di ba? Okay. Oyster. 1, 2, 3. Tapos sesame oil. I'm sorry. Yeah. Na-carry away. Nagutom ako eh. Tuyo-tuyo na yung lalamunan ko sa gutom. Sa gutom, This is Sesame oil. Yeah. Sesame oil. Okay. Mm-hmm. Wow. And then spring onions. Okay, ito yung mapapakanin ka. Oh, yes! Sili. You can imagine na, no? What's okay? And the halimbawa. Then mahilig ka ba sa maanghang? Yes, I do. Ikaw. Kung kaya ko lang. Kung kaya ko lang. Minsan sobra. Mababa yung tolerance mo sa anghang. Sigurado si Billy marunong magluto, tumira ng abroad eh. Hindi parang hindi ka pwede magluto. Hindi pwede kasi hindi ako makakakain. Yun, ang bottom line nun. Hindi ako makakain. Tsaka yun ang unang binili ko sa France. Ano? Rice cooker. Rice cooker. Nung nakatira ka, Billy, sa Paris, anong Pinoy food ang pinaka-na-miss mo?
Tuyo. Tuyo? Tuyo, danggit. Oh. Oh. Pwede niya kainin everyday. Yeah. Really? Ah, talaga? With kamatis? No, tuyo lang. Tuyo lang. Kanin. Saka fried egg. Tapos yung tuyo mo, sinasawsaw mo sa suka? Ang daily routine ko is appetite ng carpintero. Carpintero. Yun lang ako. Oh. Isang sobrang sinangag, sinangag na kanin na may mga tutong-tutong pa. Isang kaldero nun, okay na ako. Tsaka isang tuyo. Happy na ako. Pero nakakamiss talaga, kanin talaga. Kanin. It's the number one thing na all Filipinos look for in another country. After a while, no? My dad calls us rice burners. Rice burners. Yan ang tawag ng tatay ko sa akin. How about you, Colleen? Did you learn how to cook? You lived abroad, right? No, I always lived here lang. Pero hindi ako kumakain masyado ng rice. Ever since bata pa ako. Talaga, hindi ka mahilig talaga sa kanin. Pero kung paella, fried rice, yung flavorful. Ayan, meron tayo para sa kanya. Ayun, o. Colleen, pag ikaw, pag nag-abroad kayo ni Billy, pag uwi ninyo, anong unang hinahanap niyong ulam? Ano ba? Parang corned beef. Corned beef? Corned beef. Yeah. You know, for ultimate and comfort food. Oh, diba? Yeah. Corned beef or tapa. Silog. Silog. So, tapa, tosino. In fairness, pag matagal ka, in another country, hahanap-hanapin mo yung sariling ating pagkain. Yes. Yung local food talaga. Filipino. Pero silog talaga eh. Kasi silog nga. Iba talaga yung comfort na nabibigay ng mga correct. Silog. So, regardless kung pang-breakfast yan, kakainin nyo pang tanghali o pang hapunan. Yan ang pusong Pinoy. Yes. Hindi nag-ano, no? Hindi hinahanap kung breakfast food yan, lunch, dinner. Masarap ang breakfast food any time of the day. Yes. Yun yung favorite ko din, breakfast food. So, your favorite breakfast food is corned beef. No naman, pero parang nakaka-miss siya. Ito ang paborito kong part sa lutong dasa pag may kabanding na kami ni Patpi sa kusina. Pero kahit masarap ang usapan, huwag niyong kalilimutan yung niluluto ninyo. Lalo na pag sobrang mabilis maluto ng ingredients tulad ng hipon. Oh! How clever is that? This is new to me. Yes! It's a new contract. And then you can just drop it. Galing, no? It's so awesome. Parang halanganin siya pag nakakatawa. That's so cool. Ang kanina clamp eh. Yeah. Kanina, ito gusto mong gawin. Ang galing din nila Colleen at Billy. Sa konting halo-halo at chika-chika lang, nakaluto na sila ng nilasing na hipon. Okay, tapos ngayon, Sandy, next tayo, we'll shift to our last dish. Our last which dish. Is our Pinoy salad. Pinoy ito, kakaiba ito. Uh-oh. Kasi ito, I tried this in the Visayas before, and I created my own. Ito, risotto. Okay. So, makita niyo to. Pabalik pa po ang Lutong Daza. Oh, Pinoy salad ang gagawin natin ngayon. This is something that's kind of unique kasi it is something that you don't really see in many tables. Oo. No? Kasi matrabaho eh, di ba? Medyo matrabaho. Hindi katulad yung mga salad na continental, salad dressing, bote. Ano lang ito? Yes. Simple lang ito eh. Pero sabihin ko sa kanila ingredients. Meron tayong dalong, meron tayong talbos ng kamote, kangkong, at saka sitaw. Kamatis, chopped sibuyas, chopped red eggs. Tapos that'll bind all of this together. Is bagoong alamang gisado. Bagoong alamang gisado. Ayan, napalunok diba? Sila. Gutom na. Gutom ito lang ang ano, ang Pinoy ensalada, Sandy, maalat. Okay. Hindi katulad ng mga ibang, di ba, yung mga dressing, sweetish, vinegarish, di ba? Yes. Ito, ano, maalat. Okay. Billy, you wanna start by grilling the, ano? Start mo yung talong yan. Actually, ito, mas masarap talaga kung yung uli, you know, yung charcoal. But ito, this will do. Yan. Ang mangyayari dyan, bubulay yung loob niyan eh. Tapos at the same time, parang niluluto niya, kumukulo yung loob niyan. Okay. I can smell it already. Yeah. Okay. Yeah. Colleen, ikaw naman, you put the talbos ng kamote, kangkong, each one side each. Okay. Yan. Talbos ng kamote. Yeah. It's kind of like art. Yeah, actually. Yeah. It's nice to look at. It's nice to look at. And then kangkong. Yes. And then leave space for the sitaw. This one, the sitaw. Okay. It's but you want to remove the cover. But teka muna, gamitin mo yung ano. Kailangan ko yan, Miss Pat. Pampirma ng cheque. Pampirma ng cheque. Okay. Yeah. Nice. Okay.
everything in. So steamed lang ito. Steamed lang ito. And you have this dish chilled. Okay. Malamig. Hindi natin necessary, basta hindi kailangan mainit. Hindi kailangan mainit. Eh. Mga ilang minutes ang pag-steam? 5 minutes? 5, 7 minutes. Okay na yan. Di ba? Okay. Sige. Tapos importante rito, you chop the vegetables, yung uniformed ang sizes yes, niya. Para so sabay-sabay sila maluluto. Yan. Okay. O, balikan natin. Meron bang klaseng bagoong na kailangan gamitin for ensalatang favorite na bagoong magamitin mo? Whatever bagoong alamang gisado, yun ang gamitin mo. I'm sure you've encountered. Hindi pwede yung balayan. Ah, pwede yung balayan. Try mo, pero mas masarap ito. Ano yung difference? Ano yung balayan? Balayan is parang fish sauce eh. Oo, parang fish. That's liquid. 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 Yung pangasinan. Yung paggaling sa pangasinan. Yung alamang, yung maliliit na hipon. Okay. Balayan is fish. Yeah, that's the one. Ah, okay, yan. Yung mga ginagamit sa kare-kare. Yan! Yes, correct. Yan. Naku, nagutom na rin. Nagutom na rin ako. Ano ba ginagawa natin? Pwede mo mag-snap? Tapos na. Boodle fight na. Boodle fight na. Dito pa lang masarap ng kwentuhan dahil pagkain ang pinag-uusapan. Paano pa kaya pag magtagal-tagal kang wala sa Pilipinas, no? Kaya kung meron kayong mga balikbayan na kamag-anak o kaibigan, nothing will say welcome home tulad ng paghahanda ng isang boodle fight. Ito na yata ang pinakamahirap na parte sa paghahanda ng isang Pinoy salad. Mas madali talagang balatan ng talong habang mainit pa ito. So, huwag niyo siyang masyadong palamigin. Okay, so we've charred the talong, di ba? We've chopped it up, we've peeled it, chopped it up, and then steamed the talbos na kamote, kangkong, and sitaw. Sitaw, okay, go ahead. And then we will assemble it. I'll show you how to assemble this, ha? So, si Colleen is going to chop this. Para uniform, no, yung, ano, yung mga gulay yung sizes natin. Niya, yung sizes. Sizes, correct. Now, you can arrange it on one side of that round plate. Is this small enough? Yeah, yes, that's good enough. Perfect. Okay, ayan, put it here in one side. Parang ano, ayusin natin, parang ano siya. Decoration. Parang clock, relo, diba? Yan. Relo, ayan. Okay, wow. Expert na rin si Colleen mag-chop-chop. Kaya ko yung sobrang maliit. Baby food, oh. Baby super food. Liit na eh. Super liit. Langgam, kaya niya. Inihaw na langgam kung gusto niyo. Oh, next is the talbos ng ano, kamote. Kamote, same. Yan. While I'm doing this, you can put the sitaw na? Yes. Yeah. Okay. The sitaw is steamed already. So, okay. Actually, you can have this chilled. Eh. Pwedeng, chilled. Cold. Oh, para refreshing. Our hands are clean. Yeah. Just to let everyone know. Yeah. But we can put this as already chopped anyways, right? Yeah. So, I'll help you put this lang on the side. Alam mo ang pwede mong gawin, Billy? Ihiwalay-hiwalay natin so that hindi magkakatabi yung green. Mga green. Yes. Alam, what do you think? Diba? Sure. Pwede tayo mag-camouflage. Yeah. No. For it to look you can put a tomato between them or, di ba? Tama. Okay. Ito na lang. Here, you can Yeah. Presentation. Presentation. Okay. Yeah. Don't be shy. It's boodle fight. Let's use our hands. Kamatis. Ayan. Katabi ng green dito. Pabusin ko muna ito. Pabusin mo. Sayang yan ba? Sayang. Maliit lang kamay ko eh. Okay. There you go. Sige, anong gusto mo lagay next? Oh, ngayon, kamatis. Kamatis. Kamatis tayo. I wonder if it's all gonna fit. I think so. Well, pagkakasahin natin yan. Just leave a little space for the bagoong in the middle. Bagoong. Maliit lang naman yung bagoong. Just make it into a mound. Naku, nakialam na. Ano yung mga ganyan, di ba? Pagka binubuksan mo yung kotse, nalak. Ito naman. Ang daming gustong makialam, no? Okay, talong. Tapos yung ano. Talong. Ayan. Ay, ito yung nakasya ba? Kakasya. Talong na susunod. Oh, yung talong ang hindi ko alam po. Hindi, we don't have to put everything eh. Kasi dabagoong pa. Dabagoong sa gitna lang. Yeah. Maliit lang naman. Tapos yung itlog na maalat. Dalawa na lang. Kaya. Ang kanuwa niya ng paraan. Ito na lang muna. Oh, yan ba? O, kasi mas madaling maghanap ng maliit na space eh. Okay. I think. Talong. Pwede can compress it. That looks so good. It does. At tapos yung red eggs, yung itlog na maalat na lang. Ayan, kasha. Ang sarap nito. Believe me, ang sarap nitong dish na ito. Tsaka kakaiba. Wow, it looks so nice. Masarap ito talaga pag nag-aagawan kayo sa pagkain. Tsaka ito, what you do is you get a little of everything. And then, lagyan mo ng bagoong alamang, haluin mo, yung bagoong alamang panlasa mo. Panlasa. Yan. Oh, yan. Okay. Then, ipapatong na dyan yung bagoong.
No, you can leave it there. Yeah. Oh, see, ang ganda ng presentation. Ganda, beautiful. Okay, we're ready to eat. Gulay pa lang, solve na solve ng boodle fight natin. Remember, malaking bagay ang presentation because we also eat with our eyes. Yan talaga ang pinaka-inaabangan, ang kainan. Dinagdagan pa na ni Sandy ng bagoong. Tapos yung sarsa, ito. Para sa lasing na hipon. Okay, game. Okay. Ready. Sa pagbabalik ng lutong dasa. Tara, away na. Assembly time. Assembly time. Let's go. Pagkatapos ng assembly time, kain time. What do we have, Billy? What do we have? Chicken and asal. Inihaw na baboy. Ang napaka-masustansya ang inihaw na baboy para sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Nilasing na hipon. With the sauce? With the special sauce that we have. Meron tayong Pinoy ensalada. At may anong kasing guys? Ito yung basting sauce nung inasal. Ginawa namin fried rice. Parang chicken oil rice. Oh my god. Chicken oil rice. So habang ina-assemble niya, gagawa naman akong one portion for all of us. Okay. Itong salad natin. So maybe Colleen, ikaw and Billy, ayusin na niya. Gusto mo. Papakita lang natin yung presentation para pag may mga balikbayan nagdadating, makita ang ganda ng paghanda. Ayan, yes. Colleen. Inihaw. Okay. And then yung chicken. Do you want to help? He's waiting. He's just waiting to taste. I'm just amused. You can put now the chicken here. Panayang mo yan ni Billy. Napag-sick ko. Sorry, ang inap na. Okay. Isang kilo. Sorry. Okay. Ayan, chicken. There you go. Pause naman tayo para namnamin ang ganda nitong bilao boodle fight natin. Perfect ito for mga 4 to 6 people. Tama! Hindi naman kailangan parating puno ang dining table tuwing may boodle fight, di ba? Ang mahalaga, mukhang siksik at maayos ang ating presentation. One last tip. Pwede kayo maglagay ng fresh fruits. Pampaganda na ng presentation, panghimagas pa. Ayan, Sandy, na-plate na natin. Ang gandang tignan, di ba? Boodle fight. May inihaw na baboy, chicken inasal, merong nilasing na hipon, at may mga mangga pa pang himagas. Tsaka yung salad natin yung pinasal. Yung salad, ayun. Yan yung nagbigay ng balance para healthy. Para hindi ka guilty. Let's pass the plates. Ito yung kay Sandy, ayan. Okay, so. Dig in. Ladies first. Ayan. Ladies. So get some rice and get some salad. Get one of everything, diba? Dito tayo sa mga pang-healthy. Oo. Dito tayo sa salad. At ako, hindi ako pwede mag... sitaw. May gout ka. Ayokong aminin yan sa mundo, pero yan, may gout po ako. Sandy, ikaw. Sige. At saka, salad. Paano naman ako kukuha? Nakaharang ka dyan. Nakabantay. yan ang pinakamasarap sa boodle fight. Kaya siguro tinawag nila boodle fight kasi nag-aaway-aaway. Sabi ko nga, ginanagyan niya ng sili. Para umiwas ka pag makagat mo yung sili, lagot. Okay, tikman na natin to. Gusto kong tikman ang inihaw na baboy. Natikman ko na, masarap. Sarap. Feeling mo na ako. Feeling kami ito, organized kumain eh, oh, si Colleen. Sobra. Parang nagpi-plating pa rin, Sir Sam. Pinaka gusto kong inihon na baboy yung salt lang eh. Yes. Huwag tayo mag-usap, galit-galit muna tayo. Kasi so, kumakain. But Billy, super ano sarap. Mo? Lahat. Ikaw nakaka-relate. Hindi ka pa nakaka-relate. Ano sa? Game. Ayan na, si Colleen makakakain na.
hinimay na niya yung hipon niya. Ilabas na ang mga gout. Very organized, ano? Oo. Galing. Tayo, ano, Sandy? Wala, bara-bara. Totoo talagang balita, mga Marites. Hindi talaga mawawala ang pagkain tuwing may pagtitipon-tipon ang mga Pinoy. Pero malalaki din kasi ang pamilya ng mga Pinoy. Mm. So, in fairness, mga paraparaan din ng mga Pinoy pagdating sa pagkain. Yeah. Mga ihaw-ihaw, mabilis lang. Mm-hmm. Yes. It can feed so many sa pamilya. Kaya kami, as I was saying, my dad nga, di ba? Kasi foreigner yeah. dati ko, hindi siya masyadong mahilig sa mga sa ganito. Food, Pero, buong bahay namin, ito paborito. Bahala si daddy sa sarili niya. Mag-hamburger siya mag gusto niya. Can I scoot over? Ha? O ngayon, nagustuhan mo inihaw na baboy. Inihaw na baboy? Ako yung chicken, masarap rin yung chicken. Ako yung salata, in fairness. Mm-hmm. Mm. Which one did you like? Mm, na-surprise ako sa inihaw na baboy. Oh, simple lang, no? Yeah. Simple lang, pero I mean, palagi naman kami kung kumakain yan. Pero for some reason, masarap yung ngayon. Masarap yung ano, sandwich, yung salad mo. Yeah. No? Masarap yung salad. Very super refreshing. Sarap. Yung saltiness nung red egg, yung alat ng bagoong, di ba? Tapos yung lutong, tapos healthy. Tapos crunchy yung ano, yung sitaw. But I really think Filipinos are really known for their food. Lahat ng mga kaibigan ko sa mga hindi Pinoy, mga paborito nila, caldereta. Talaga? Parang sila kumain ng caldereta? Especially sa States, sa New York. Like cooks and everyone. Mm-mm. Mahilig talaga sila sa Pinoy food. Adobo. Adobo, especially. Adobo. Yan ang masarap. Kasi yung adobo, ang daming ano variations, di ba? Parang more than 50. Sarap din ang rice, Ang sarap nung nilasing niya hipon. With the sauce, with the sesame sauce, and super sarap. You know, before, we had the Filipino restaurant in Paris. Sometimes we would bring, mangoes from the Philippines. Yung mga Frances, yung mga fine dining yun That's yung mangoes talaga here. You know, when they let go of the mangoes, puti yung buto. Dahil sinisip, parang ginagawa nila ng carbon. Sinimot nila. Mapaproud ka. Oo, mangga. So, tuwa ka pag nakita mo, binitawan nila yung mangoes. That's puti. My mango. That mango come from us. That's exactly, my mango. Sa tingin ko, nakakadagdag talaga sa sarap ng pagkain kapag may bonding na nangyayari sa kusina. Pag pinaghirapan mo, mas nagiging meaningful ang kainan. At madaling i-prepare to, di ba? Assembly lang. Assembly lang talaga. Presentation lang. Pero pagkatapos niya, tingnan yung itsura. Ibig sabihin masarap. Oo, dinaanan ng bagyo. In summer. Perfect for family gatherings. Correct. Special occasions. Magbabarkada. Birthday. Mm-hmm. Correct. Tsaka parang mura na rin siya kung i-compare mo sa mga ganun kadami. Super. Oo. Tsaka ito yung dapat piniprepare mo sa bahay mo. Yeah. Diba? It's fresh. Kasi ihihawin mo. Diba? Yeah, tsaka kung ayaw mo mag-ihaw, let's say, ng gumamit ng ulin, pwede mo naman i-prito yung yempo. Oo. Pwede mo naman i-bake yung chicken. Yung inasal, diba? Nandun naman yung timpla. Of course, iba yung may char na away from the charcoal. Yeah. But it's still doable, di ba? Next time may balikbayan friends kayo, ito pakain mo sa kanila, ito na mimiss nila sigurado. Yes, baka hindi na sila umalis sa bahay. Oh, have some mangga, panghimagas. 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 We thank you, Billy and Colleen, for coming. Yes, of course. It was such a pleasure having you because it's so nice to invite people who enjoy eating. Yes. Oh, yeah. Diba, no, Sandy? Yeah. Nakaka-proud na nagustuhan nila yung pagkain natin. Uh-huh. Natin. Ang masasabi ko lang dyan ay, who you? Who you? Ngayon alam mo na, di ba? Diba ko kay Billy, hindi natanggal yung taba doon sa iniwan na baboy. Binamanood ko eh. Sabi ko eh, nawawala yung ano ah. Hindi na kailangan niya. Mas nauuna pa nga yung taba kaysa sa karne. With that, we'll see you next week for one of our shows again. And I hope you try this at home because trust me, you will love this. Oo, masarap. Magbabalik po ang Lutong Dasa next week, kaya huwag niyo kaming iiwanan. At for sure, marami kayong matututunan na bagong recipes. Maraming thank salamat. You. See you, Billy and Colleen. Thank you again. Thank you. Who you? Who you? 'Pag food ang love language mo, gagawin mo talaga lahat para maibigay sa loved ones mo ang kanilang paboritong pagkain. Kaya naman,
Pag magbo-birthday ang ating mga chikiting, all out tayo sa paghanda. Dito sa episode ng Lutong Dasa, magbabahagi kami ng ilang recipes para sa mga time-tested children's party food. Gawin niyo ito sa susunod na birthday ni Junior. Welcome sa isa pang episode ng Lutong Dasa! Ano ngayon ang lulutuin natin, Sandy? Alam mo, itong recipes na bibigay natin dito, pang ano to eh, pang children's parties. Children's so, parties. So, lahat ng mga dishes dito, pagka sinundan mo, pwede ka magbigay ng party. Ayun! So, mag-i-enjoy ka dito. At saka ito, hindi lang ang mga bata mag-i-enjoy dito, pati yung mga magulang nila. At saka hindi lang yung mga chikiting mag-i-enjoy. Like you said nga, yung mga adults, di ba, minsan may mga theme parties, mga matatanda, pero ang kanilang team, children's party. Yes, diba? Mga isip bata, diba? Bata man o young at heart, aminin nyo, may excitement tayong nararamdaman tuwing nakakakita tayo ng children's spaghetti. Sabayan mo pa ng Pinoy version ng isang ultimate party food, ang nachos. Naku! Eto, masayang gawin sa kusina kasama ng inyong birthday celebrant, ang cute na cute na mini pizzas. At siyempre, hindi pwedeng mag-party na walang cake. Maganda kayo para sa ating no-bake mango cheesecake float mamaya. Kaya dahil children's party ang theme natin ngayong araw, inimbitahan natin, may special guest tayo. Oh. Ang cute-cute niya, chikiting na chikiting. Oh. Diba? Kita-kita talaga sa mukha niya. Itong taon to, nung napanood ko yung scene niya, umiyak ako. Tsaka ang ganda, napaka-simple, napaka-ganda ng movie. Correct. Walang iba. Alam na nila siguro kung sinong tinutukoy natin. Walang iba kung hindi si Empoy! Yeah! Dati na mo, diba? Chikiting na chikiting ang dating ni Empoy. Hello, Sandy! Hello, Fat! Fat! Sorry! Letter Fat MPF of, yan. Fat daw, Fat. Oh, sige. Pero ikaw magluluto nito, MPF. Ito, Bando. Happy birthday! At tinawin yung decor namin, no? Talaga hinandaan namin. Happy birthday! May mga party salamat po. Kahit na malayo po yung birthday ko, maraming salamat po sa inyo. Ay, bale. May tatanong ako sa'yo. Ano po? Nagluluto ka ba? Yes, opo. Oh, yun. Nice stuff. Yes, specialty ko to. Ang alin? Yung pagluluto ng spaghetti. Sa umaga. Okay, umpisa na natin. Spaghetti, sige. Spaghetti! More precisely, children's party spaghetti ang lulutuin natin. Kaya ihanda nyo na po ang inyong pasta noodles, cooking oil, bawang, sibuyas, pinaghalong giniling na baka at baboy, beef cubes, tomato sauce, tubig, Worcestershire sauce, liquid seasoning, at ang mga pinaka-Pinoy na sangkap sa listahang ito. Asukal, hotdog, at syempre, limpak-limpak na keso. Ihanda na rin ang inyong cooking equipment. Ano po to? Pangamot ang... Pwede din yan, no? Sorry. Mantika muna. Mantika muna. Mantika. Sige, mag-isa ka muna ng bawang. Lagay mo gisa. Lahat ng bawang. Bawang muna. Bawang. Marunong ka naman mag-isa. Oo naman po. Kanina umaga na, natalsikan ako. Sige, ubusin mo lahat. Lahat nakasukat na lahat yan eh. Yan. Okay. Hindi mo kailangan naman, ano, sibuyas. Pwede kang lumapit, hindi ka tatalsikan. Oh, yeah. Tama naman, di ba? Kaya mo naman pala, Sandy. Hindi ako na... Oh, ito, lagyan natin. Yeah. Wait nga, ako na po. Di ba ako guest po? Sige. Ako na titira nito. Kaya ko yan. Okay, ayan. So ito, ground beef at saka ground pork. Yeah, combination. Pinaghalo na namin. Okay. Ground beef. Tsaka ground pork. Tinatanggal lang natin yung kulay pink. So parang half-cook pa rin yung tawag dyan eh, di ba? No? Hindi pa masyadong luto. At saka yung mga buo-buo, kailangan durugin mo. Durugin mo. Marunong. Yung kasawak ni Empoy, marunong siya eh. Tinan mo yung kulay, Sandy. Look at the color, okay. Yan ba yung kulay na hinahanap natin? Yeah. Basta wala na yung pinkish color. Ngayon, beef cubes, pakilagyan. Beef cubes. Nung bata ka ba, Empoy, anong favorite mo pag nagbo-birthday ka? Anong inaabangan mong pagkain? Actually, nung bata ako, ang pagkain na pinapakain sa akin bukod sa is... Bukod sa ano? Yung sa sinaing po yung sumusubo. Yung tubig na galing sa sakin. Ikaw naman, Yung po yung nakakatalino at saka nakakapagpatangkad. At saka yun eh, yun ang dahilan kung bakit mataas yung talong ko sa basketball. Parang hindi nag-work, ano? Hindi nag-work. Walang nutrition yun eh. Oo. Hindi, pero seriously, anong paborito mo pag nagbo-birthday ka? Anong
mong anong inabangan mong pagkain? Birthday cake, ice cream, spaghetti? Mga pangarap ko yun nung bata ako, pero yung dati ko, talaga, goto! Goto! Goto talaga nung bata talaga ako. Ang tawag namin doon is pagoto. Nung bata ako, kasi yun yung lagi ni-uwi ng tatay ko sa amin. Nanonood sila ngayon. So, daddy mentang. Okay. Tomato sauce, lagay natin. Tomato sauce, ito po. Alam mo itong tomato sauce, pwede kang gumamit ng spaghetti sauce. Pero from scratch, pwede kang gumamit ng tomato sauce. Okay. Tomato sauce. Okay, ngayon, lalagyan natin ang Worcestershire sauce. Worcestershire sauce. Ano po tatawag dyan? Worcestershire. Pakibagit, Worcestershire. Worcestershire sauce? Yeah, Worcestershire sauce. Ano bagong sa paninig ko yun, ha? Oh. Worcestershire sauce. Yes. Ano to? Liquid seasoning. Uy, yeah. Liquid seasoning. Ayan. Yeah. Yeah. Yan yung, kumbaga, hindi na tayo nag-aasin. Dapat pala yung record ko to, eh. Para, hindi, mapapanood ko naman to, eh. Para magaya ko to pagka, kunyari. Para nag-birthday ka. Diba? Oo, para at least may spaghetti. Kapampahaba ng buhay, di ba sabi nila, spaghetti. Kailangan may noodles. Oh, but may bechin. Hindi, bechin. Asukal ko yun. Asukal yan. Kasi parang bechin kasi. Pati ako natakot. Pinabahan ako sa'yo. Ang saya pag komedyante kasama mo sa kusina. Kahit pang party ka dami ang kailangan mong lutuin, kayang-kaya basta good vibes ang samahan. Lagyan natin ang konting cheese sauce. Galing naman talaga. Parang expert ka naman mag-mix eh. Kung mapapansin mo, iba-iba kulay niya dahil hindi pa natutunaw yung keso. Pagka-balance na yung kulay niya, ayos na yan. Maganda na yung kulay. Ito yung hotdog natin. Naku, yan ang mga inabangan ng mga bata. Lagunan sa hotdog. Tapos, tubig. Tubig. Ano po ba ito? Poso o ano? Gawon? Mas kinagaling yan sa ano? Alkaline. Yeah. Ngayon, ito, medyo malabda yung tubig. Pakukuluan muna natin para mag-shrink siya, mag-reduce, mas maganda lasa niya. Mga ilang minutes? Siguro mga 10. 10 minutes, oo. Diba? So, papakuluan, tapos tatakpan natin. Hindi, huwag mo tatakpan. Kasi gusto mo mag-evaporate yung liquid eh. Para mas maging, kasi pagka nag-concentrate yung lasa, mas nagiging mas malasa. Mas malasa. Tsaka natin ilalagay yung noodles. Tapos tapos na. Oh, okay. What so, hintayin na lang natin na kumulo. Yes. Okay. Okay, teka muna. Matanong ko sa'yo. Sige po. Saan ka sa Japan nung sinuot na yung movie na yun? Hokkaido, di ba? Hokkaido po. Ayan, sa Sapporo. Ayan, dyan po kami sa Japan. Nag-enjoy ka? Malamig ba nung time? Yes po, sobrang lamig. Nandun kami na ila, ano, ni Alessandra, ni Derek Sigrid. Ilang araw kayo doon? 2 days, umuwi na kami. Ang bilis ng sine. Ano, 20 days. 15 days yung shoot namin, sunod-sunod. Araw-araw. Tapos yung 5 days, Paingat-ikot. Ocular sanctua. Ocular. Pero yung mga sandwich doon, natikman mo, yung egg sandwich, egg salad sandwich. Lahat, opo. Pag madaling araw kasi, bumibili ko noon, at saka yung yogurt. Dinadala ko si Alex habang minimakeupan siya. Ang sweet nyo naman. Hindi kayo nakadevelopan doon? Mabuntik na. Pero, inano namin siya isa't isa kasi... Pinigil nyo sabi namin, mas kailangan natin itong movie na to. Huwag nating panaigin yung ating mga puso. Okay lang ba, Alex? So, itong noodles naman, nakaset na yan. Dalawang pwede mong gawin eh. Pwede mong ihalo yung noodles na luto, of course. Alam mo, titignan mo, pinaka-importante is package directions eh. May mga iba 3 minutes, may iba 5 minutes, may iba 9 minutes. So, importante, magpakulo ka ng tubig, lang mo ng konting asin. Pag kumulo siya, ibagsak mo yung noodles, mag-start, magbilang ka na. Pag sinabi 9 minutes, yun ang time na magbibilang ka. Tapos ang unang halo mo kailangan tuloy-tuloy mo. Minsan nagdidikit yung noodles pag hindi magdikit. Advisable ba, Sanz, lagyan ng konting mantika para daw hindi magdikit-dikit? Hindi, alam mo, nagiging problema naman sa pagkaintindi ko. Pag nilagyan mo ng mantika yung noodles, nagiging slippery, hindi ko makapit yung sauce. Slippery? Slippery when wet. Sapatos. Chinelas! Chinelas, oo. Hindi mo iba ginagawa sa sapatos yan. Pero yung ano, yung spaghetti noodles, di ba ang hinahabol natin dyan, al dente. Baka pwede mo ikwento sa mga tao. Hindi, pero alam mo, yung al dente kasi medyo chewy ng konti. Chewy, matigas-tigas. Yung sa mga social eh. Pero mga children's party, yung overcooked. Ah, gusto nila. Hindi overcooked, di ba? Gusto nyo yung sinlaki ng ganito. Yeah. Di ba? Kailangan, hindi yung hindi nila type yung mga al dente pag mga bata. So, depende sa mga anak ninyo. Basta luto. Ngayon ko yung mga carbonara, mga vongole, mga ganyan, okay yung al dente. Pero ito, pwede spaghetti. Yan. Papanyugini. Papanyugini.
Okay, alam mo ang gawin natin? Poy, lagay mo na ng... Lagay mo yung sauce sa ibabaw. Oh, sige. Okay po, sige po. Okay. Kung extra sarap ang luto namin sa children's spaghetti na ito, sigurado akong dahil ito sa walang tigil na tawanan namin nila Empoy! Oh, Sandy, ang ganda, no? Di ba? Tingin mo. Luto mo yan. Ay, nako. For sure. Ba't kamukha ako? Ano mo naging kamukha? Ang pogi ng pagkaka... Ang pagkahanda. Pero no? Alam mo, hindi natin titikman ito ngayon. Kasi magluluto pa tayo ng iba. Sabay-sabay natin titikman. Oh, kasi party, eh, party, diba? So kailangan nakalatag lahat ng pagkain. Right. Huwag po kayo alis at babalik pa po ang Lutong Daza. Oh, Sandy, nagpabalik tayo. Kasama natin ang ating special guest. Kasi birthday ni Empoy. So, itong second dish na gagawin natin, nachos. Pinoy nacho. Nacho! Wow. Guapito raw ako. Diba? Mapapakanta ka talaga kapag may nacho sa iyong party. Kaya ihanda na ang inyong nacho chips, cooking oil, bawang at sibuyas, ground pork, pork cube, liquid seasoning, tomato sauce, asukal, tubig, grated cheese, all-purpose cream, at ang inyong paboritong toppings. Emps, okay. Sige man na ibuhos mo yan. Siguro mga... Mantika. Kalahati yan. Kalahati lang. Okay. Konti pa. Konti pa. Alright. Okay, mag-isa tayo muna ng bawang. 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 Okay. 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 Tapos, sibuyas. Sibuyas. Doesn't matter, no, Sans, kung pulang sibuyas o puting sibuyas. Yeah. Pagka ganito, yung may sauce, it doesn't really matter. Pero pagka, let's say, pang ano lang, yung kakainin mo ng diretso, mas matapang ang ano eh, red ang sibuyas. Pula. Eh. So, dapat, kaya yan. Lagay natin ito ka lang next. Itong giniling natin. Giniling na baboy. Na-practice mo na naman ito, di ba? Opo, kanina. Oo, kanina. Ayan, ayan, no? Ayun. Ground pork. Ground pork. Ground pork and beef. Okay. Pero ito ground pork lang. Ground pork lang yan. Ground pork lang ito. Dami niyong ganito ha. Oo. Ground pork ha. Dami namin yan. Tapos ito, pork cube. Pork cube. Pork cube. Yeah. Mm-hmm. Ba't isa lang? Isa lang kasi diba wala pork? Sa... Diba pork? Pork? Pangit. Ang layo mo, lumapit ka! Ano, dito pa ganun. Ayan. So saan, saan nung hihintay nating kulay? Mamuti-muti? Hindi, brown. Brown? Ah, brown. Talagang cook through na? Magugulat ka kung naging puti ka. Oo nga eh. Brown eh kasi na nakikita ko na nagiging puti-puti eh. Hindi, brown ang hinahanap brown natin. Brown ang hinahanap pinkish natin. Color. Sarap nito. Sarap niya rin. Eh, pero ito, hindi mo ilalagay yung ibang ingredients habang hindi pa siya nag-turn brown. Ah, so kailangan mo lutuin talaga yung giniling muna. Yeah, importante yan eh. Do you suggest na ginagawa ni Empoy na tinutultok-tultok niya? Yeah, kasi tinatanggal mo yung lumps eh. Ah. Kailangan durog yan eh. Oh, gusto mo yung ganon? Of course. Mm. Kasi kung buo-buo, pangit, diba? Oh. Eventually, dapat ma-firm, diba, yung pinaka-suggestion niya? Oh. Okay. Ma-firm yung suggestion. Bagong term yun ah. Sige, Empoy, i-firm mo yung giniling hanggang maging brown. Parang napapansin ko po, parang ano, nagkakaroon ng sabaw. Tubig. Mm, tatanggalin ba natin? Kasi yun yung mantika nung ano eh. Nung baboy. Baboy. Baboy lumalabas yan. Do you suggest tanggalin natin? No? Iwanan? Ay, alam mo pang palasa yan eh. Yung isa mga ibang cuisine, naglalagay ng taba ng baboy pang palasa. Ah. Kasi ako minsan, kung gusto mo, tanggalin mo. Tinatanggal ko ng konti kasi parang masyadong nagiging oily. Oily at saka masabaw na nagiging malabnaw. Pero ito kasi, lalagyan natin ng tubig at saka tomato sauce, titimplahan natin yan. Tapos yan natin mag-evaporate siya hanggang maging dry. Tapos yan ang itatopping natin. Okay. Kaya natingin mo, pwede na ba yan? Pwede na. Okay. O konti pa. Pwede na yan? Sige, konti pa. Konti pa. Ilagyan na natin yung tubig. Tubig. Okay. Tubig. Lagyan natin yung tomato sauce natin. Yun, no? Mm-hmm. Yan na, o. Tomato sauce. Mm-hmm. Right. Any tomato sauce, hindi naman kailangan yung flavored yung... No. Dapat no, yung original. Kasi may timpla tayo eh. Mm-hmm. Tapos lalagay natin itong seasoning liquid. Liquid seasoning. Yan. Lalagyan natin ang asukal. Yung dry 1/4 cup ng asukal. Asukal. Halo-halo lang yan. Halo-halo? Mm-hmm. Halo-halo mo, Empoy? Now, pag nakita mo siya, di ba parang basang-basa, no? Yes. Ito, isi-simmer mo siya siguro mga 15 minutes hanggang talagang
Yan, wala kang naririnig. Naririnig mo kung kumulo siya yung pulo, ibang tunog eh. Pag nagpiprito na siya, ibang prito na lumalabas. Parang shhh, nagsisizzle. Ibig sabihin nun, nag-evaporate na yung liquid niya. Yung liquid. So ito, papakuluan o simmered ka simmered agad? Hindi, pakuluan mo talagang para mag-evaporate. Para maging concentrate, maging dry. Tapos yan ang ipatap natin sa nachos. Now, habang ginagawa niyo yan, gagawin ko rito, yung cream at saka yung ating all-purpose cream lang ito at saka cheese. So this one is a cheese sauce kasi nga it's cream with cheese. Yung mga iba naman, salsa ang ginagamit na konting kamatis, may cilantro, may konting sibuyas. So iba-ibang style. May mga ano, coleslaw, ganun. Ay, iba-iba pa yun. Naamoy nyo na ba, guys? Alam mo, gawin mo para may idea ka. Yeah. Tikman ninyo. Ano po? Tikit lang, tikit mo. Sige. Okay. Konti lang mo. Titikip. Gusto ko yung may giniling. Huwag to ba? Bakit? Sige, tingnan mo lang. Konti lang. Para may idea ka sa lasa. Mm-hmm. Nalalasahan ko yung liquid seasoning at saka yung Worcestershire sauce. Ah. At saka yung asukal. Ang sarap, no? Lasan sahig. Joke lang, masarap. Masarap siya. Bakit? Di ba, ano, iba yung lasa niya, no? Kasi may nalalasahan mo yung mga liquid seasoning. Ayan. Masarap siya. Masarap po siya. Hindi, ito, kita mo, basa-basa, parang ang sabaw eh. Oo. So, antayin natin matuyo ito. Balikan natin ito para mag-evaporate siya. Okay. Mga ilang minuto kaya? Mga 10-15 minutes. Okay. So, isasara natin? Ito, pakinggan mo yung tunog ng gulong. Oo. Okay? Mamaya pakinggan mo pagka-prito na siya. Pag nagpiprito na, iba naman tunog. Maliban sa visual cues, pwede nyo ring abangan yung mga audio cues gaya nito. Okay, Empoy, gusto kong mapakinggan mo, Patty. Pakinggan mo yung tunog kanina ng kumukulo. Uh-oh. At saka yung dahil dry na siya, nagpiprito. Iba na, oh. Uh-oh, nagsisizzle na lang siya, no? Kasi mantika na nung nagpiprito niya, hindi na liquid eh, di ba? Yes. Ngayon, eto naman, dahil yung giniling niya, ang lakas na nalasa niya, hindi mo kailangan ilagay yung liquid pag buhos mo eh. Mm. So okay na yan, di ba? Patayin na natin. Sige po. Tapos assemble, meron na tayong chips dito. Lagyan natin ng, gusto mo lagyan na ng ikalat yung giniling dito? Sige po. Yan. Oh, wow. Ah, ganyan ang kanyang presentation. Yan ang presentation niya. Go. Maraming mga restaurants, di ba, Sandy, yan ang sinaserve nila. Oh, pang ano yan, masarap yan, saka, pang pika-pika. Ito, kumbaga may konti kang ulam dun sa chips sa mo. Sa chips mo, diba? Oo. Nagugutom ako diba? Sa ganitong pagkakataon. Oo. Yeah. Kailangan, hintayin mo, ha, dahil mamaya lahat ng linuto mo, titikman natin. Ako po, sarap niyan, guys. Okay, ngayon, at this point, lalagyan natin ng konti. Garbage. Ay, garbage tuloy. Ano pala? Roughage! Roughage. Kailangan may gulay para ano siya, masustansya. Ngayon, kung gusto mo lagyan ng konting anghang, yung jalapeno nga, hindi natin lalagyan pambata eh. Pambata. O, Pati, ikaw naman maglagay nito. Cheese sauce. Ito yung cheese sauce. Actually, pwedeng liquid at saka all-purpose cream yun ang ihalo mo. Alat mo lang. Yan. Ang ganda dito. Mm-hmm. Ang ganda ng kulay, balance, no? Ng presentation rin. Importante rin presentation. Lalo na pag-party, di ba, Sandy? Kailangan mo talagang ayusin yung presentation para ma-enganyo ang iyong mga bisitang kumain. Tao, yan. Paborito ko naman to. Oo, oh, ayan. Kunyan, paborito ko to. Sige. Tinatabi ko to sa pagtulog eh. Spring onion. Spring onion. Yan rin, wood. Tamay mo. Malinis naman. Malinis naman. Nag-ano naman ako, alcohol naman ako last week. Okay. Alright. Oh, ang ganda. Very nice. Okay. Very nice. Ito na yun. Ito yung ating Pinoy nachos. Nachos. Simple, di ba? Simple. Very good. Very good. Very good talaga. Lalo na pag natikman mo ang tamis asim linamnam nitong ating Pinoy nachos. Winner! Oh, mamaya, babalik pa kami. Meron pa tayong dalawang recipes na lulutuin. Para sa birthday ni Empoy. Magbabalik po ang Lutong Dasa. Ito na naman, meron pa tayong gagawin. Maganda ito, Sandy, kasi sabi mo walang luto. Halo-halo lang ito. So madaling-madali ito para kay Junior Empoy. Pero pagagandahin natin yung presentation. So meron tayong pandesal at saka meron tayong parang
tinapay na stars. Wow. Pero tayong pamporma eh. Anong mga tawag dyan? Cookie cutters. Cookie cutters. Para no-bake ang ating mini pizzas, gagamit tayo ng tinapay para sa crust. Pwede kang gumamit ng pandesal, pero matutuwa din ang inyong chikiting kapag nahain kayo ng iba't ibang hugis ng pizza na gawa sa Tasty. Pagdating naman sa toppings, alam nyo na sasabihin ko, use your imagination. Para maiba, ang gagamitin natin ngayong araw ay canned tuna, sibuyas, mayonnaise at syempre, keso. Boom! Gawin natin, haluin muna natin yung tuna sa bowl. Okay, tuna first. Tuna first. Yan. Plain tuna, no? Sandy, oh, dapat oil, hindi yung mga... Pero durugin mo yung tuna. Durugin. Yan, tapos... Hindi dapat yung mga apritada tuna. No. Walang ano yun. Dapat... In oil. Oo. Tapos sibuyas. Sibuyas. Okay. Yan. Habang ginagawa mo yan, ako maghihiwana ako ng pandesal. Pandesal. Okay. Pero ano po siya, mimix siya? Mimix. Mimix, tapos mayonnaise. Yun, mayonnaise. Tulungan mayonnaise niya. Alam mo, lasa ng tuna, napakalakas niyan eh. So, hindi mo kailangang ano, na mag-worry na baka bitin yung lasa. Mm. Okay. Papakita lang namin sa inyo yung sample kung paano ginagawa ito. Para itong ano, no, tuna sandwich, pang tuna sandwich. Oo. Oh, well, yeah, exactly. Actually, hindi naman kailangan tuna lang. Pwede mo lang ginang chicken. Giniling. Chicken sandwich, mga ganun. Oo. Oh, haluin mo na ganyan. Yan. Tapos ito, oy Pat, ikaw gumawa nito. Sige. Sige. Teka, lilipat ako dyan. Ito ay kung i-ano na natin, i-de-decorate. Ah, ito, star ng buhay ko. Yeah. Yun. Trust me mga mami, ma-appreciate talaga ng mga chikiting itong nakakatuwang mga hugis. Kaya kung ako sa inyo, add to cart na agad ng mga cookie cutters. Pero sayang yung tire, no? Oo nga eh, sayang eh. Ipakain na lang to sa pusa o sa aso pag meron ka. Kung hindi, yung nanay na lang ang kakain. Tama bang paggawa ko sa akin? Okay, teka muna, sarado natin to. Alam mo, itutos na lang natin ito. Kasi para tayong gumagawa, empoy ng ano eh, ng pizza. Mm-hmm. Yan ang tinapay natin. Ito tapos yung crust. Tapos meron tayong konting cheese sa ibabaw. Mm-hmm. Itoast mo. Yun na yun eh. Mag-i-enjoy mga bata dyan. O kita mo ito, mga stars na to. Ang sama ng paggawa ng stars. Ganyan talaga, pag hindi ka professional. Pindutin mo nang talaga nararamdaman mo yung ilalim ng kapatid. Oo nga, oh, tira mo, pulang-pula na yung kamay ko. Oh. Actually, yung mga bata, kasi mas favorite po nila pag nakakita sila yung kakaibang mga shapes. Texture, mga shape, mga ganyan. Yeah. Yeah. Tsaka, ano, you can ask your kids to join you, diba, to do this. Oh, ito, medyo maganda-ganda yeah, to. Yeah, maganda yan. Ata. Pero ito, tutusta mo muna bago mo. Yan, no? Oh. Tutusta natin. Courting, ano, clouds, no? Courting clouds. Ito, gagawin. Sige na nga. Bigyan ko na nga ng pro tip itong pinsang ko. Okay. Okay. Pat, meron akong tip sa'yo. Sige. Yung tatlong ito, pwede pala sa isang tinapay na malaki. Ah, diba? Okay. So, pagkakasyahin natin. Yes. Oh. Sige, tingnan natin. Ayun, okay, kasha. Kasha. Yeah. 3 in 1. Okay, so, pindutin mo muna pababa. Pindutin. Tapos, gamitin mo itong ano? Rolling pin. Mm-hmm. Ayan. Ah, para hindi masakit sa kamay. Yeah. At mas makakat na siya. Okay. Okay. Ngayon, ito na yun. Yun, ha? Ngayon ako nakakita ng pag-anon, ha? Oo. Oh. Ayun, oh. Ah, wow. Oh, ipid pa. Oh. Ayan, yung star. Diba? Oh. Ems, tira mo ito. Mm. Ito din yung pandesal kanina, oh. Ayan na yung pandesal. Yun, oh. Lagyan na natin ng ano yan. Pwede na po siya palagyan? Oo, oh, lagyan mo na. Lagyan mo na ng filling. Lagyan mo muna yung mga stars mo pa. Lagay ko dito. Okay. Sige. Ayan. Okay. Mm-hmm. Punti lang. Mainit po pala. Oh, sige. Ay, parang kawawa lang sa dulo. Mainit po. Spoon. Tiniis mo. Kumulot yung buhok mo. Oh, sige. Okay. Yung spoon na lang. Lagyan natin ang kahit sino naman iipit dun, may iipit.
Mainit. Ayan, may konting cheese. Ayun, ayan. Okay. Madali, laki ng kutsara mo kanina. Oo nga. Pangke ano eh. Ayan, ayan. Oh, yeah. Right. Tapos cheese, no? Cheese. Konting cheese. Ayan, ayan na yun. Ganun lang kasi. Tapos itoast mo siya ng konti. At ibabalik. Okay na yan. Ibabalik. Diba? Ibabalik sa ano. Sino ba walang pandisal? Ang dali-dali gawin niya. Oo, or tasty. Diba? Yan ang tawag nila dyan, tasty. Tataklupan po ba? Hindi na po. Hindi na, hindi yan, na, yan hindi ang mismo. Eh, parang pizza nga eh. Pizza. Parang pizza yan, di ba? Pizza. Pizza stars. Pizza. So, pwede pizza. Talagang ano, you can use chicken. Bahala diba? Ka na. Bahala ka na. Gamitin mo imagination. Imagination. Sardinas, di ba? Sardinas. Pwede po, di ba? Oo, pwede. Di ba? Okay, ayan. Ayan. Pero ang problema nito, hindi natin pwedeng kainin. Kasi mamaya titikman natin sabay sa akala ko, hindi natin pwedeng. Kasi parang party nga tayo. Oo, tama na. Ako rin may pro tip. Saka mo lang ipasok ang mga mini pizza sa oven kapag ready mo na silang iserve para freshly toasted ang tinapay at freshly melted ang keso. At kung wala naman kayong mga oven, pwede rin kayong gumamit ng oven toaster, turbo broiler, or air fryer. Gaya ng sabi ko, use your imagination sa inyong mga mini pizza. Pwede pampatlak ito, di ba? Dalhin mo to. Basta na matusta mo na siya at natunan yung cheese, pwede rin ibaon yan. Anyway, meron pa kami isang recipe. Babalik kami sa lutong dasa. Dasa. Okay, ang last natin, hindi naman pwedeng walang dessert. Oo, ito nang huling gagawin natin. Always end on a sweet note. Yes, at saka ito, Empoy, ano eh. Masarap at saka madaling gawin. Hindi mo na kailangan i-bake ito. Assembly na lang. Ang ano rito, huwag kayo ma-intimidate. Meron kami yung food processor, pero pwede mong gawing manual ito. Manual. Mano-mano lang din ang pag-assemble natin dito sa no-bake cake natin. Ihanda lang ang hindog na mangga, all-purpose cream, cream cheese, kondensada, vanilla extract, at dalawang klaseng graham crackers. Yung buo at yung crushed. Gagawin ko muna tong ano, itong cream cheese. Okay. Like I say, pwede niyo gawin ito manually, pero kailangan room temperature yung cream cheese. Okay. Tapos lagay natin tong kondensada. All-purpose cream ito. All-purpose cream. Pala, nagkamali kasi nakita ko to. Eh. Ito. Yan yung kondensada. Yung pampatamis niya. Yeah. Sarap dito ay kondensada lang at saka pandesal, okay na sa atin eh. Vanilla. Vanilla extract. Alam mo, sa Mexico, pinakamasarap ang vanilla. Ah, talaga. Papabango talaga yan eh, no? Tsaka may lasa. Ayan. Nasa, pwede sa, I was going to say, pwede sa blender din, di ba? Kung wala kang food processor, pero may blender, pwede. Nanggigigil ka ba? Okay na yan. Ginan natin. Ang gagawin naman natin, mangga. Okay? Bukan natin itong mangga na ito. Ripe mangoes. Ripe mango. Ripe. Ripe mango. Okay? Ripe mango. Gagawin natin. Yan ang style. Yun, wala. Ano nun? Ganda na nung umpisa eh, no? Oo. Na-impress na ako eh. Nakakuha akong technique dun ah. Ayun. Tapos, ang gagawin natin is, kukuha tayo ng baso. Baso? Dalhin mo. Ay, parang ginawa mong kutsara para makuha lahat ng laman. Yan. Okay. Bagong style yan, no? Parang ang dali lang, no? Gamit ang manipis na baso, susundan mo lang naman pala ang kurbada ng balat ng mangga. Mas maganda bang isa-slice mo yan pagkatapos mo tanggalin? Of course. Kasi yung mga iba, sina-slice muna tapos dun ginagawa. Yeah. And then, alam mo ito, kaya natin ina-slice ng ganito na pahaba. Kasi i-arrange natin sa ano, mamaya ng ganyan siya. Okay. Sige nga, ikaw naman, gawin mo. It's my turn, guys. It's your turn. Okay. Okay. Yeah. First, you mouth-to-mouth the presentation. Gently, ayan! Wow! Oh. Ah, kailangan lang talaga i-ano lang pala. Oh. Ang tawag doon yung... slanted na kwan. Slanted. Hindi, chamba lang yun eh. Chamba lang. So, tanggalin natin yan dito. Okay. Right. Babalik na rin mo ngayon. Babalik na rin. Tapos i-slice. Slice. Okay, slice natin.
Yan, okay. Oo. Sige, assemble na tayo. Pat. Assemble all right, na. All right. So, ilang layers, Sandy? Ang layers nito is graham crackers, tapos itong cream cheese at saka condensed milk mixture, and then yung sliced mangoes. Tapos graham crackers na naman, yung cream cheese mixture, tapos yung mangoes na naman. Alam mo, nung bata ako, gustong-gusto ko ang graham crackers. Kinakain ko lang mag-isa. Graham? Oo. I didn't realize na yun palang pwedeng gamitin sa mga desserts katulad nito. Okay. So ito, anong unang... Oh, yan. Nalatad ko na. Ano, yan po yun. Does it make a difference, ano, Sandy, kung yung cream muna or yung mango? Cream muna. Cream muna. Oh, sige, cream. Layer. Okay. Oh, sige. So, cream muna. Ilagay mo sa gitna at saka mo ikalat. Spread. Gamitin mo yung likod ng kutsara. Yun. Yow. Right. Yeah. Oh, tapos. Galing-galing niya yun po yan. So, ito po, talaga paborito ng mga bata to. Oo. Kasi mangga eh. Mismo. Tapos, yung mga daddy din, mga tatay, paborito rin to pag nag-aahit, di ba? Ginawa mo siya yung Wala, nag-git ka na, no? Dito pa, konti. Yan. Okay. Okay, Pat, ikaw naman. Sige. Maglalagay ako ng mangga. Ito, pasok ko sa'yo. Sige, excuse me, ha? Okay. Bigyan mo. Okay. Ang mangga, paganyan. Yan, bahaba. Bahaba. Nasa inyo kung gaano karaming ilalagay ninyong mango slices. Just make sure pantay ang mango layer mo. Pwede po bang ibang ano fruit? Kunyari, bayabas, gano'n. Nakasim naman ang bayabas. Hindi, para, ano pwede siguro, ano, pwede. Mga strawberry, peaches, banana, pwede diba? Basta yung mga ano po. Malalambot. Malalambot. Malalambot, no? Mga durian, ganun. Huwag na yung mga... Actually, masarap ang masarap durian. Ay, masarap ang durian, diba? Para pala tayo nag... Ano, papalatada ng dingding, no? Hindi, ganito sa... Usually, ganito sa mga... Ito, totoo yung ayun, mga nakat na para dyan. Ayan. Alam mo, minsan gusto kong buksan ang ulo ni Enko. Ano ba ito ni... Paano ito? Iniisip ko rin. Nakakatawa eh. Hindi lang ba, alam mo, pag nakakarinig ako ng mga... Bigla ko ulo. Paano mo naisip saan nagaling yun, no? Ako natutuwa kay Empoy kasi nga ano eh. Kasi lasag-lasag na to po. Lasag-lasag. Lagyan mo pa dito sa kanto-kanto. Huwag ka mahiya. Maraming yeah. Maraming nga. Pero Sans, hindi dapat masyadong makapal rin yung cream, no? Kasi baka maging soggy yung graham cracker. May ano rin yan. Hindi naman mainit yan eh. So, mariretain niya yung luto. Okay. So, preference mo na lang kung gusto mong manipis o makapal yung cream. Yes, okay. Imagine mo yung lasa nung cream cheese na maalat ng konti, tapos merong sweetness from the sa kondensada, 'di ba? Tapos may ang all-purpose cream naman, pampalight siya para madali i-blend, 'di ba? So basta pinaka-importante rito, room temperature yung cream cheese para madali i-mix. I-mix. Yeah. Nako, pagkasama ang mga chickpeas sa paggawa nito, baka magtakaw tingin sila sa cream. I-budget nyo rin ang paglagay ng layers ha, para hindi kayo maubusan ng ingredients. Parang ano eh, no? Nakakatuwa. Isipin mo kasama mo mga anak bata, mo, no? Para tumulong sila, no? Yan na, yan na yun. Pero i-chill mo lang ito. I-chill. Ka na. Mga ilang oras, Sans? Siguro mga 72 hours. 72 hours? 4 hours. 4 hours. 3 hours. Do you suggest a ref o sa freezer? Pwede na sa refrigerator siguro to. Pwede na sa refrigerator. Feeling ko magiging ano ako, ang tawag doon? Pastry chef. Pastry chef. Pastry. Kasi sa bahay kasi pastry ako eh. Sa street namin eh. Oh, ito. Lagay mo ito, powdered graham cracker. Ibubudbud mo sa ibaba. Pala yun. Oh, yeah. Pang decor. Gandahan mo, ganun ha. Ganunin mo. Bubudbud mo. Kaya. Yo! Ito pala yun. Ito pala yun. Ang ganda na, Empoy. Work of art. Remember, palamigin ito ng at least 4 hours bago ihain. Mamaya, ready na ito para sa birthday party ni Empoy. Oh, yan na yun. Yan ang mango cheesecake. Float. Okay. Alam mo, huwag kayo aalis kasi babalik kami. Titikman naman namin lahat ng ginawa natin. Ano? Yes po. Okay. Yung spaghetti, nachos, yung pizza, at saka ito, pang dessert. Magbabalik ang Lutong Daza.
Nako, eto na yung pinakihihintay ko. Oh. Ang luto ko na matitikman ko dito lang sa Lutong Dasa. Sa correct. Birthday mo, ikaw pang nagluto. Happy birthday to me! O, tinawa, nag-ano pa kami? Nag-party hat? Binabagayan lang natin ang ating festive party menu, di ba? Siyempre, meron tayong children's spaghetti. Nandiyan ang Pinoy nachos na punong-puno ng sauce at toppings. Tiyak matutuwa mga bata sa ating cute na cute na mga mini pizza. At ready na rin ang ating chilled mango cheesecake float. Nilagyan pa namin ng mga mango balls sa taas para bongga. Sige, anong pinaka nagustuhan mong gawin dito? Medyo challenging sa akin ito pong ano, cheesecake, di ba, mango cheesecake. Oh, oh. Yes. Oh, oh. Tapos ito pinaka gusto ko, yung nachos. Nachos. Pinoy nachos. Pinoy nachos. Actually lahat naman sila variety para sa mata ko, tsaka lahat sila titikman ko talaga ngayon. Oo oh, naman. Okay, umpisahan mo na. Ano gusto niyo? Sige, mag-try kayo ako. Mag-try. Umpisahan ko to. Nachos. Sige. Ako gusto ko yung spaghetti. Spaghetti. Oo, titikman ko ang spaghetti. Mm. Magna-nachos din muna ako. Ayan. Ang sarap nito. Yung nachos. Mm. May konting tamis pa. Spaghetti. Mm. Naalala ko tuloy dati nasa ano ako, sa may isang restaurant, sa sobrang lakas ng sounds. Mm. Eh, tawag akong waiter, sabi ko, Sir, yung sounds talaga malakas. Mm, pahinga akong isang, ano, ganun. And sabi ko, meron ba kayong, ganyan dyan, sabi ko. Tapos, ang tagal niya, mga 30 minutes, tas, may dadadari siyang ganito, 30 minutes, tapos ginanon niya. Oh. Sabi ko, Sir, ano yan? Sabi, nachos. Eh, ang hinihingi ko, hot sauce. Totoo. Kasi ang kinakain ko nung parang ano, parang lasagna ba? Parang lasagna. At sa gusto mo, nachos sa Pilipinas. Kaya 30 minutes umabot. Oh, diba? Sounds like. Ito naman yung pandesal na may tuna. Mm. Oo. Medyo ano, tostado kasi yun yung type ko, yung tostado. Okay naman yan eh. Hindi naman nalit eh, di ba? Sarap. Ang sarap ng nacho, Sandy. I love this. I love this talaga. Kasi hindi ko kalaim na kailangan mong lagyan ng maraming sauce tapos isi-simmer. Kasi ako dati, pag gumagawa ng nachos, yung ginigis ako ng yung giniling. Tapos dinadaan ko sa salsa. Mm. Yung salsa. Mm. Yung pala ito, tinitimplahan mo yung giniling. Yung giniling kasi, napakalakas ng lasa niya. Konti lang niya. Mm. Para ka na may ulam eh, di ba? Mm. Sarap, sarap. Di ba? Ito naman. Mm-mm. Sansa ko ito. Titikman ko to. Well, hindi ko na alam kung anong star, anong shape ito. Lutong. Flower, lutong, no? Tostado. Mmm. Okay na. Mas masarap pa sa pizza to. Oo, di ba? Sa bahay ginawa. Bahay ginawa. Mm. At saka yung mga chikiting, mag-i-enjoy silang tulungan ka. Kasi yung cookie cutter, di ba silang gagawa ng different mga shapes? Mga shape-shape, yan. Yung nagugustuhan nila. Ito spaghetti naman, tikmang yung sauce lang. Hotdog yung kinukuha mo eh. Subukan natin yan. Di ba? Sarap din naman, no? Ayan! Ang ganda, oh! Tingnan mo, may tatlo mango. Parang tayong tatlo yan, ah? Oo, oh, tigi-isa tayong ano, mangga. Patikman ko yan. Go! Cheers! 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 Mmm! Okay, di ba? Mmm! Ang galing! Ang sarap! Yung may saltiness dun sa cream cheese. Mm. Tamis ng mangga. Mangga. Tapos, yung Graham, medyo lumambot na ng konti, pero ang ganda, no? Masarap talaga pag malamig. Lahat? Lahat. Very kumbaga, good. Balance yung mga kinain natin ngayon. Oo. Imagine din yung tuwa ng inyong anak. Pag nakita niya lahat ng ito ay para sa kanya, siguradong happy si Junior on a special day. Maski na hindi ka bata, pag itong prepare mo, eh, even adults will enjoy this. Eh, sasuot naman natin sombrero kasi ba tayong bulukang bata. Totoo naman po. Isip bata tayo, Sandy. Si Empoy na rin. Oh. Wait lang guys ha, titikman ko lang lansones. Lansones. Oh. Ang sarap. Pero ang pinakamasarap pa rin na sangkap ng ating party ngayong araw ay ang kwentuhan at katuwaan with our birthday celebrant. Kwento mo muna sa akin yung experience mo nung sinushoot mo yung ano. Yung movie kita, mo. Kita. Yung movie na kita kita. Hit na hit yun amo. Iyak ako nang iyak. Oh, ay nako. Naging blockbuster yun eh. Ang pinaka hindi ko makakalimutan dun yung pagdating po namin. Oh. Sa sobrang pagod namin from Philippines to Japan. Oo. Yun. Yung jet lag. Antok na kami. Jet lag?
Hindi kasi, 12 o'clock ang gabi, no? Flight. Parang ganun po, kasi wala nang ano, magagabi na. Oo, oh, dating nyo. Tapos, papaumaga. Parang umaga na rin, papaumaga na doon, parang ganun. Oh. Yeah, so, sobrang pagod. Nung nakadating namin sa hotel, nakatulog na kami. Mm-hmm. Yeah, 7th floor ako, something ganyan. Oh. Pagising ko, wala yung maleta ko. Ay, nawawala. Oo, wala akong maleta. Oh. Siyempre, natakot ako. Baka akala ko nakakalimutan ko sa airport o something ganyan. Tapos pagsilip ko ng ganyan sa, ano, sa may bintana, nandun yung maleta sa baba. Bakit? Bakit? Eh, nakalimutan. Tatlong maleta. Isa-isang makeup artist, wardrobe, tapos yung sa akin yung isa. Hindi, kasi ano, nakakatuwa lang, di ba, isipin, parang nasa ibang bansa ka, dapat wala na yung gamit mo dun. Yes, eh. Ganun pala mga tao dun. Very so, honest, no? Alam mo nangyari minsan, nasa train kami, yung kaibigan ko naiwan yung sunglasses niya. Mm-hmm. Alam mo, tumawag siya dun sa kabilang station. Pagdating namin dun sa hotel, nandun din siya lamin. Very honest sila sa... At saka yung anak ko rin, nagsusukat siya ng damit. Eh yung cellphone niya, linapag niya doon sa dressing room. So nung magbayad na kami, doon niya na-realize na wala yung cellphone niya. So syempre, nagpanik siya. Hinahanap niya. Alam mo, nag-aabang rin yung attendant kasi ang daming taong bumibili doon sa store na yun. So, tinanong lang, anong hinahanap mo? Sabi niya, yung cellphone ko. Sabi niya, ito ba? Alam mo, very honest. Kaya, hindi ka natatakot pag naglalakad ka doon, maski na gabing gabi, kasi you feel safe, di ba? And people are very ganda, ganda honest. Ganda naman. So perfect yung scene kung saan nyo ginawa yun. Yes po. Pero gusto ko tanongin kay Empoy, nabilang mo ba kung gaano katagal ka pinakita yung mukha mo? Kasi all throughout, hindi ka kita eh, di ba? Mascot ka parang doon eh. Ah, oo yun. Nakasaging ako. Nakasaging ako. Nakasaging ka. Oo, hindi ko makakalimutan kasi meron doon yung tuktok. Parang sa may Hokkaido. Pinapasyalan doon yung mahangin yung sasusian. Yung nagaganon na kami. Nakapuso siya, nakasaging ako. Tapos yung ang lakas ng hangin, tinatangay na akong ganyan. Kaya nung kakapit ako sa bakal, nakita ako lang nakakakita noon. Kasi Alex, tawa siya ng tawa. Nako, grabe. Ems, kumusta naman yung experience mo dito sa pag-guest? Sobrang saya. Pagdating ko pa lang, sobrang ang init na nung pagtanggap niyo sa akin. Parang gusto niya ako pauwiin eh. Hindi, joke lang. Sobrang mababait mga staff and crew, tsaka lahat ng mga cameraman. Enjoy. Salamat. Siyempre, enjoy ka. Ang dalawang host po, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Marami ako mga upcoming shows. Yes po, this year, ayan. May pelikula ka. Movie po namin, pagbabalik tambalan po namin ni Alessandra. Galing niya. Baka by December po. December po. Okay. Ayan, abangan natin yan. Yes po, ayan. Sige. Okay, maraming salamat, Empoy. Thank you very much, us dito sa Lutong Daza. Thank you po, maraming salamat. Thank you. It's an honor. Thank you. Next week, iba na naman ang makakasama natin. At marami pa tayong lulutuin next week sa Lutong Daza. Okay. Bye! Para sa mga foodie tulad namin ni Patty, masaya tumambay sa kusina para mag-experiment, makipagchikahan at siyempre, para pumapak ng kung ano-ano. Pero may mga araw din na nakakatamad bang luto ng ulam, di ba? May masarap at mabilis na solusyon kami para dyan. Ngayong araw, magbibigay kami ng mga simple at nakakatakam na sandwich ideas dito sa Lutong Daza. I'm Sandy and this is my cousin Patty. Patty, kwento mo nga sa kanila, how are we related? Yung tatay mo at ang tatay ko, magkapatid. Ang tatay mong panganay na lalaki, ang tatay ko ang bunso at bunsong lalaki. Yeah. Ayan. Kaya kami, unfortunately, naging magpinsan. Pero ako, pinakamatanda ngayon, di ba? Si Patty naman ang pinaka-maingay. Yun lang. Akala ko sasabihin mo akong pinakamaganda. Yun na, ikaw na. Give naman yan. Ano ka ba naman? Magkamukha kasi daw tayo, di ba? Anyway, ang gagawin natin yun, gagawa tayo ng sandwiches. Sandwiches! Oh, maiba naman, no? Kasi ang Pilipino mahilig sa kanin, pero paminsan-minsan, naghahanap rin tayo ng tinapay. Ako favorite ko sandwiches. Walang tatalo sa ease at versatilities ng homemade sandwiches. Mas mabilis pang gumawa ng sarili mong crispy chicken sandwich kaysa magpa-deliver nito. At 10 minutes lang, makakagawa ka na rin ng simpleng cheese pimiento spread. Pwedeng baked pasta dish. Pwede rin palaman sa ating versatile na tuna tarragon macaroni.
at comfortability lang naman ang pag-uusapan. Wala nang mas madaling bit-bitin kaysa sa mini burgers. American burger, nabubuhay yan sa mga condiments. Yes. Like mustard, lettuce, ketchup, lettuce, ganyan. Itong burger natin, Pinoy burger ito. Kasi on its own, pwede mong gawing ulam. Ulam, oo. Diba? Diba? Tsaka minsan ginagamit ng Pinoy gravy with their hamburger. Pwede. Diba? Pwede din yun. Pag may kanin. Yeah. Salisbury steak yun. Diba? Salisbury steak. Okay, subukan natin to. Itong burger natin, Pat, ihalo mo na yan. Okay. Imagine nyo na lang kung gaano kalasa ang ating Pinoy burger kumpara sa American burger. May ground round, liquid seasoning, Worcestershire sauce, kaunting mustard, sibuyas at itlog. Sama mo pa ng malambot na burger buns. Naku, panalo talaga! Lagi mo yung seasoning liquid tsaka Worcestershire. Haluin mo yung dalawa. No, haluin mo yung dalawa. Haluin ko, okay. Ako ganyan ako eh. Hinahalo ko yung mga liquid seasonings magkakasama. Oh. Tapos, diba? Tapos doon mo lang ibubuhos. Okay? Mustard. Oh, mustard. Lahat ito? Yeah, lahat. Lahat ito? Ubusin natin alam yan? Alam mo, importante. Tira mo maganda din ang mga party. Mm. Lahat ito. Mm. Kasi ito, naka-portion out na. So, assembly ka na lang. Uh-oh. Preparation, pinaka-importante rito. Eh, diba? Yun ang mas matagal, eh, diba? Yung yes. Getting it, ano? Hindi yung pagkabasa ka, tsaka ka lang, ay, magkakagulo ka. Sibuyas. Sibuyas. Mm. Puting sibuyas. May difference ba, Sandy, kung puti o yung pulang sibuyas? Yung pulang, mas matapang yun. Eh. Mas matapang. Uh-oh. So, yung sinasuggest mo, puti para puti. Subtle, hindi masyado matapang yung naglalaban. Tapos isang itlog. Isang itlog. Mm. Okay. Yan na yun. Yan na yun. Yan, ayan. Siguraduhin mo malinis kamay mo. And then halo. Halo. Kamayin ko, ha? Kamayin mo, diba, sabi nga nila, ang kamay ang pinakamagandang tools. Mm. Diba? Kasi para napifeel mo eh. Napifeel mo, okay. Yung mga dumadaan sa ganyan mo. Pero dapat paalala ha, dapat malinis na malinis ang inyong mga kamay. Ako naghugas ako ng 55 times. Mm. Nahalata ako, Sandy, walang asin at paminta ito. Correct. Ginamit mo na lang ang Worcestershire at saka ang liquid seasoning. Tama yun. Gumawa na tayo ng burger patty. Pat. Sige. Okay. Gumawa ka ng burger patty. Yung burger patty ng hamburger kasi. So, itatansya ko kasi nga mini burger. So, maliit lang. Huwag masyadong maliit. Malaki. Pero lakihan mo ng konti kasi ang lumiliit. Burger lumiliit, nag-shrink. Diba? Ito ba? O lakihan ko pa? Eh, bola-bola ginawa. Hindi pa? Sandali ba? Hindi, flat mo na pa. Flat mo na yan pa. Gawin mo ng flat yan. Ayan. Ganyan. O, ito. O. Yan. Tapos maganda yung lumalabas yung burger sana. Hindi, lita mo pa ng konti. Lita mo pa. Basa ba yan? Parang ako binu... O, ayan. Ayan. O, sige. Okay. Okay. Lagay mo na doon. Ayan. Yeah, okay. Isa-isa. Ayun, ayan, naririnig mo talaga nagsisizzle. Importante yun. Tapos ito, itong klaseng burger na ito, hindi kailangan nga lang... It's really up to you. Yung iba, hindi pwedeng kumain ng burger na walang ketchup at mustard. Oh. Ito, on its own, it'll stand eh. Tapos lalagyan natin ito, Patty, ng coleslaw. Coleslaw! Uy! Diba? Yan yung parang imbis na mayonnaise, coleslaw yung lalagay mo para meron kang lechugas, diba? Meron may kang lutong. Mayonnaise, may lutong, diba? May konting tamis, diba? Yan. Ayun. Favorite ko ang coleslaw. Gusto ko ang coleslaw. Itong burger na ito, kailangan talaga well done ito. Ano? Usually kasi, para sa akin, ang beef, pag let's say steak, pwede mo kainin ng medium rare. Pero pag giniling, dahil na-expose sa hangin na yan, ako para sa akin, the least kailangan medium well. Medium well, correct. Diba? Ayan. Antayin na lang natin maluto yan, tapos ipi-flip na lang natin. Mm-mm. Pag malapit na maluto yan, then ito toast natin yung bread. Ayun, okay. Oh, pero magandang idea rin ito pang mga children's party. Of course. Diba? Pag yung mga batang ano, malilit, diba? Yeah. Yan ang ibibigay mo. Mini burgers. Yeah, yeah. Ayun. They love that eh. They love to, mga pambaon. Diba? Kung magbaback to school na, face to face. Alam mo, kailangan creative ka rin eh, sa mga baong binibigay mo. Yes. Diba? Tapos yung malalaman mo na masarap yung baon ng anak mo dahil inaagaw ng class. Diba? Na, balik tayo rito. Alam mo, one indicator nito na halos naluluto na yung kabilang side, may lalabas na parang kulay reddish. Pag bright red, which it is, di ba? Ibig sabihin, kulang paluto niya. Pagka nagiging dark red, instead, pwede na i-flip yan. One, two. Ayun! Ay, ang ganda ng grill marks niya. Di ba? Okay na ba ito? Yeah. Tapos, huwag kong pindutin. Huwag kong pindutin. Bakit? Sabihin mo bakit dapat? Hindi, kasi lumalabas yung juice, di ba? Okay. So, I guess yung mga iba pwede na ito. Ngayon, pagka ganitong burger kasi, kailangan paghiwalayin mo ito. Hindi pwede yung nakaganyan. Kailangan paghiwalayin mo lang ganito. Talagang hiwalay. Kasi mag-oversize yung ano niya eh. Ah. So, anyway, lagay na natin ito. Oo.
Yeah. Okay? Oo. Pero tsaka talaga, makikita mo, lumiliit na talaga. Diba? So, tama-tama, pag-shrink niya. Pag-shrink niya. Sakto yan sa, ano, sa tinapay. Okay, assemble na natin to. Ha? Tandaan, the longer you cook them, the faster na magiging dry ang inyong burger patties. Huwag ito patagalin sa lutuan. Okay, actually ito, this is, pwede na ito pati, no? Assembly na lang. Pero alam mo, masarap dito, coleslaw. Coleslaw, malamig na coleslaw. So, mainit, chill, tapos meron tayong lutong. Ito yung charo, nakita mo. Now, gusto ko medyo tostado. Pakita natin sa kanila, paano kasi, gaano kasimple gumawa ng coleslaw. Sige. Napakadali lang nito, promise. Ipaghalo lang ang inyong shredded vegetables, sliced onions, lemon juice, mayonnaise, asukal at asin. Palamigin lang sa ref at tada! May instant at healthy coleslaw ka na. Ito yung ating coleslaw. Pat, pakita ko muna sa'yo. Gagawa ko ng isa. Okay, ganda kasi, ng kulay, no? Importante rin yan, purple, no? So, gawa tayong konting, alam mo ito, kalabit lang eh. Kalabit, oh. Hindi pwede masyadong madami kasi kung hindi, mababasa yung tinapay. May lagay sa kamay mo, gaya na ginawa ko. Para imbis na, kunyari, imbis na quick melt, di ba, di ito yung coleslaw. Diba? Tapos, kukunin ko yung beef burger. Yan. And then, ayan. Para pag-serve, ayun! Tapos pipindutin mo. Ayun, diba? Ito. Ipipress mo ng konti. Diba? Ito ang type na type kong merienda. Juicy, malasa, at higit sa lahat, madaling i-assemble na mini burgers. Ayun. Pindutin mo. Pindutin mo. Sayon. Ako nang kakain? Yeah, syempre. Ito, sige. Ang bilis i-convince, ano? Walang katanggi-tanggi. Ayan. Ang sarap. Diba? Kasi lasang-lasa, hindi man lasang-lasa, hindi matapang. Iba yung lasa kasi dahil sa mustard. Balance. Tsaka balance, di ba? Oo. Ayan. Tapos yun na nga, yung coleslaw, nagbibigay siya ng konting tamis at lutong. Ikaw yan, kumain ka rin. Libre yan. Sarap. Alam mo, there's only one way to find it. Kailangan tikman mo yan. Mm-mm. Sarap, di ba? Mm-mm. Kaya play of textures, lasang-lasa yung burger. May tamis, may lutong, di ba? At napaka sarap. Kids will love this. Tsaka yung burger, juicy siya. Mm-mm. Hindi siya dried. Mm-mm. Kaya masarap at ano, lasang-lasa at hindi siya nakakaumay. Dahil mini burger. Boom! Boom! Kaya no? Di ba? Simple lang, ano? Simple. For sure, hit ito sa mga bata. Easy lang, di ba? Oo. Madaliin talaga. Kaya na gawin ito. At ang cute! Huwag kayong aalis! Marami pa kaming hit na hit na sandwich ideas sa pagbabalik ng Lutong Daza! Naririto pa rin tayo sa Lutong Daza at ang gagawin natin now is a side dish. Perfect ito because it'll complement our sandwiches. Ayun, mga salad-salad. Okay. Umpisahan natin, Patpi. Ito, this one is called tuna tarragon macaroni. Very intimidating yung title, tarragon, tarragon. Pero alam mo, tarragon hindi mahal yan. Hindi mahal. You can just get the dry one or you can get the fresh. Pero normally yung dry, makikita mo sa lahat ng mga grocery, meron yan. Sa mga spice rack, di ba? Yung spice rack. Alam mo kasi, Pat, kaya ako naglalagay ng mga ganito, mga herbs, para ma-introduce yung mga mami sa kusina sa kakaibang aroma at lasa. Ayan. But sigurado masarap ito. Okay. Para tuloy-tuloy ka sa pagluluto, ihanda na lahat ng kailangan sangkap. Cooking oil, bawang, sibuyas, dried tarragon, canned tuna, cream of mushroom soup, cheese spread, at macaroni. Ano ang pinakamainam na paraan sa pagluto ng macaroni? Sundan mo lang ang instructions na nasa likod ng packaging nito. Oil muna. Bukan natin. Meron akong pinakulaan macaroni rito. Go ahead. Okay. Yan. Okay. Now, bawang. Bawang. Maraming bawang. Lahatin mo na yan. Nakasukat na lahat yan eh. Nakasukat. Okay. Mga two tablespoons. Dalawang cloves siguro to, no? Mga 2 cloves of garlic. Importante kasi pag sinabi ko 2 tablespoons. Yan yung ano. Ang sarap talaga ng
amoy ng bawang. Oo. No? Mm. Miski ano, raw kinakain ko yan. Alala mo yung recipe ni Lola na inihaw na talong tapos raw yung bawang. Oh, ang sarap, sarap na may gata, fresh na gata. May suka masarap yun lang kasama ng inihaw na baboy. Gagawin natin yan sa mga inihaw-inihaw. Yes, correct. Okay. Correct. So, teka muna, yung bawang natin, isi-shrink lang natin. Hindi natin binabrown yan, di ba? Mm-hmm. O, lagay mo na itong sibuyas natin. Sibuyas, maraming sibuyas, mga 3/4 cup ito ng white sibuyas. Mm-hmm. Okay. May difference ba kung white or yung pula? Mas malakas ang pula eh. So, pag ito, recommend mo pula? Pwedeng puti, pwedeng pula. Bahala ka sa panlasa mo. Pero, mas malakas talaga ang lasa ng red. Okay. Actually, dun sa talong, red ang nilalagay eh, para malasa. Para malasa. Okay. Okay. Ayan, so, medyo nag-ano na yung... Okay, nagay mo na to. Lahat ito, taro. Lahat yan. Ngayon, gusto ko amoy mo amoy yung dating ng bagong ano. Para din. Kira ba? Okay, sabi ba? Mabango, no? Mm-mm. Mabango ang tarragon. Pwede, hindi mo pwede pang ano, pang perfume to, pero mabango naman siya. Uy, nakita mo naman si Pati, may tarragon. May date ka, oh, may tarragon ka. Mm. Ito yung tuna flakes. I-ano natin, i-drain natin yung ano, yung oil. Yes. Diba? So, tanggalin ninyo yung oil. Mm. At saka yung tuna na ito, yung plain lang, no? Hindi yung, di ba kasi may mga tuna. May mga flavor, caldereta. No. Oo. I-mash mo lang siya, Pat. I-mash. Chance, saan mo nakuha itong recipe? Sino ang nag-inspire sa'yo? Alam mo, anong natikman mo? Kaya mo naisip itong gawin? Kung nagpupunta ako, miski saan, sa mga party, naalala ko itong friend ko, si Bea Lopez Puno. Oh, recipe niya ito eh. Kaya ako si Bea! Oh. Kapatid niya ni Angela, ang aking magaling namamatay na kaibigan. Durugin mo muna. Yo, correct. Well, anyway, na-try ko, sabi ko, ang sarap nito. Alam mo, there are some people kasi pag nasarapan ka, pwede mo hingin yung recipe. Di ba ayaw magbigay eh? Mga iba swapang marami, eh, no? Hindi, pero alam mo, understandable yan eh. Bakit? Yung yung iba, siyempre, secret nila. Family secret. Oo, ayaw nila bigay. Natural lang na may closely guarded secrets pagdating sa family recipes. Pero dito sa Lutong Daza, makakasigurado kayo na lahat ay share namin sa inyo. Cream of mushroom soup. Cream of mushroom soup. Diba? Okay. Isang lata ng cream of mushroom soup. Yep. Okay. And then, lagay mo na itong ano natin. Cheese whiz or cheese whiz. Or cheesy spread. Ah, okay. Alam mo, Pat, tinitingnan mo yan, ano? Oo. Hinahalo mo yan para maging isang kulay na lang siya. Right now, andun yung cheese, andito yung cream of mushroom. Anong sabihin? Yan, sige. Anong kulay bang hinahabol natin basta dito? Basta isang balancing kulay lang sa lahat, sila pare-parehong kulay na. Oo. Di ba? Saka, mix natin. Maano ito? Ano? Ma-imagine mo na lang. Imagine mo na na ma-creamy, ma-cheesy. Di ba? Tapos, healthy naman dahil tuna. Tabi pa. Yeah. Diba kasi sabihin nila, nako, baka nakakatabayan kasi alam nyo, cream of mushroom. Eh, sigurado nakakatabayan pa, pero napakasarap nito. Maniwala ka sa akin. Huwag na tayo maglokohan, masarap ito. Hindi, pero may pang-balance kasi naman may tuna. May tuna nga, di ba? Tuna healthy. Buhos mo na yan dito, sige na. Ano ibubuhos ko? Lahat yan. Saan ko ibubuhos ko na dito sa... Ano, luto na itong makaroni. Kailangan luto yung makaroni, kundi malutong yan. Describe the color. Hirap naman ang mga question ni Patty. Pambihira talaga to. Ang hirap naman ang mga tanong mo. Ikaw naman. Iba rin ang dating ng mga utak nito. Itong pinsa ko. Iba rin dating ang utak nito. Yun, no? Mauta! Yan, tapos natin. Haluin na natin. Yan. Ito, Sandy, ano, you recommend na kainin itong mainit o dapat malamig? Actually, pwedeng as is. Pwede mong ilay sa tray yan. Grate mo ng cheese, i-bake mo para may bubble cheese sa ibabad. Or biscuit chilled, okay yan eh. Okay. Diba? Kaya nga iniisip ko, pwedeng masarap rin to parang malamig eh. Mas gusto ko yata siyang malamig. Kasi pag yung sandwich, di ba, mainit, bagong ano yung sandwich, tapos ito malamig, kontra. Kasi kesa parehong mainit. Sige, tikman mo na yan. Titikman ko na. Tikman mo na yan. Sige, titikman ko pag masarap ito. Mabibili pa ko sa iyo. Mag-blow ka muna para baka mamaya mapaso yan. Mamatay yung taste buds mo. Teka, tikman natin. Blow. You can, ayan, pwede mo i-bake ito, by the way. Ano, Pat? Masarap nga. Di ba? Mm-mm. Naamoy mo yung konting tarragon. Tarragon. May konting bango, di ba? Nalalasaan ko yung tuna. Yeah. Tapos,
tsaka yung cream of mushroom. Pero alam mong creamy siya. Yeah, yeah, yeah. It's yeah. it's very subtle, hindi overpowering yung cheese at tsaka yung cream of mushroom. So, subtle. Maganda yung side dish na ito. Side dish because yung main attraction is the sandwich. The sandwich, correct. Diba? Oo. So dapat ito pagkakainin mo, parang konti lang, wag mo namang wag isang malaking bowl. Hindi pag gutom ka sige. Pag nanood ka ng mga show na cooking show, babaan diba? Mo meron dito. Pero masarap ito, pero ako talaga I would recommend chill. Yeah. Chill. Okay, uh-oh. Fine. Whatever works for you, uh-oh. Diba? I would like it a little. Okay. Versatile din ito kasi pwede mong i-bake ito, ilay mo sa flat pan, tapos lagay mo ng grate mo ng keso, pasok mo sa oven, may bubbling cheese. Boom! Boom! Okay. Winner. Oh, so bake, pwedeng bake. Yeah. Pwedeng asis, pwedeng chill, di ba? Pwedeng chill, At pwede rin i-sandwich. Uy. Para sobrang carbs na talaga nito. Ang dami nung, ang layo nung, taba mo. Uy, bakit may mga ganun, di ba? Meron, meron. Mainit man o malamig, standalone dish o palaman sa tinapay, siguradong may i-enjoy niyo itong tuna tarragon macaroni. It's a winner! Alam mo, nakita niyo kung paano namin ginawa, napakasimple. Napakasimple. Very, very good to. Uy, Bea, thank you for sharing this recipe. Alam mo, itong mga recipes namin, tried and tested lahat yan eh. Pag-uusapan ka, dali mo ito, mga potluck, nakaiba. Tsaka hindi siya mahal. No, no, no. Hindi siya mahal. Kasi tuna, magkano ang isang tuna can? Parang 40 pesos lang yun. Diba? Sarap. Winner. Masarap, ano? Ang sarap. Bagay na bagay ito sa mga sandwich na ginawa natin kanina. When we come back, we'll show you meron kaming special guest. Magugulat kayo sa guest. Ang ganda ng aming guest. Oh. Kaya huwag kayong alis. Babalik pa po ang Lutong Dasa. Dasa. Lutong Dasa. Alam mo ba, Sandy, yung ating guest, yung nanay niya, ang huling regalo sa akin nung holiday bago mag-pandemic, ito yung gagawin natin. Oo, cheese pimiento. Ba't pa natin gagawin ito? Nakaka-intimidate yun. Ito yung natin. Susubukan natin gayahin. Kasi nung binigay yung presentation pa ng nanay niya, nasa queso de bola mismo. Tapos nakaukit. Wow. So, tapos doon niya linagay yung feeling ng queso de bola. Yun ang kanyang presentation. Wow. I've never heard that kind of presentation. Maganda nun, ha? Maganda, di ba? Presentation. Oh. Presentation is key. Ang gagawin natin ngayon is tuturo natin paano gumawa ng simple. Simple lang, queso de bola, cheese pimiento. Cheese pimiento. Okay. No, kasi gagamitin natin dito yung queso de bola, hindi yung original. Mamahalin na. Kasi para sa akin, masarap yun, ha? Pero medyo dry na konti. Dry. So, kung wala kang queso de bola na makita, pwedeng cheddar eh. Cheddar. Pwede naman cheddar cheese. Uh-oh. Okay. Tawagin na natin. Ang napakaganda, ang anak ni Miss Sylvia Sanchez. Walang iba kundi ang Miss Sexy Rhea Ataide. Hello, Rhea. Ayan, si Rhea. How are you? Tingnan mo si Rhea. This is my Uncle Sandy. Hello. Okay. How are you, Rhea? Super good. Thank you for having me. Oo, sabi ko nga nung nalaman ko gagawa tayo ng cheese pimiento, sabi ko, naku, napakasarap ng cheese pimiento ng nanay ni Rhea. Baka ma-intimidate nga tayo. Do you know how to make that recipe? Not really. But you have to learn how to make that, Rhea. Kaya nga po. No, you have to learn how to make that. Kasi I'm sure secret yan ng mom. Yeah. Oo, diba? Mom secret. But anyway, this is our version. Let's try it. Back to basics tayo dito sa ating sandwich spread. Kailangan lang natin ng isang maliit na queso de bola, 1/2 cup ng pimiento, at 1 cup ng mayonnaise. Para sa may sweet tooth naman, pwede rin kayo maglagay ng 3 tablespoons na condensada. Yung iba, nilalagyan nila ng condensed milk. Personally, hindi ko nilalagyan. Kasi matamis na, tumatamis. Parang, that's not my... Parang, see, when I mentioned it to you, parang... Diba? You know what I mean? It's okay. New. It sounds new because, to me. You know, to me, you used your imagination already. Yeah. Diba? So, which is good. So, anyway, let's start by charring the red bell pepper. Nakasindi ang patpi. Nakasindi. Hindi, pinatay. Yan. Okay, yan. So, yun. Okay. Both. Yeah. Ikaw ba, Rhea, nagluluto ka? Nanay mo, masarap talaga magluto. Parang may yung
strength ko po, mas sa baking. So, sa may restaurant si Mommy before yun. Mga binibenta nilang baked goods sa akin. Mga cookies, mga cakes? Frozen braso, red velvet cupcakes. So yung cooking medyo mas si Mom. Like you said, di ba? Medyo intimidating. She cooks so well. How do you level with that? Is siya kapapangan? Kapapangan ba Mommy mo? Bisaya. Bisaya, you have to pick it up. Kasi alam mo, later on, nahanapin mo yan. You're gonna look for your mom's cooking. There's no better person to pick that up except you. You. Correct. Habang iniihaw natin yan, dito naman tayo sa queso de bola. Ayun, babalatin. Babalatan. Ah, babalatan. Nagpapasosyal ka. Ginagaya ko si Ria eh. Great deal. That's a great deal. Mabait itong batang to. Ang bango-bango pa, oh. Mamaya paglabas mo dito, amoy ano ka na, sunog na bell pepper. Masarap. Masarap. Hindi, amoy masarap. Ayan. So, ganun lang yan. Actually, i-grate mo yung queso. Sakto, I'm moving out. I'm in the process of moving out. So, I do need to learn how to... Yeah. Pinayagan ka ng nanay mo. Ay, nako. 5 years in the making po itong... Pero hindi ka ikakasal pa. Ay, hindi po. Teka lang, wala nga pong jowa. Pagkatapos nito, matuto ka magluto o gumawa ng queso de bola, magkakajowa ka na. Alam mo, what you can do, you can lean it on the side. Okay. Yeah, para hindi ka mahirapan. Oh, okay. Yeah. Thank you. Welcome. Okay, pati ko naman. Okay, oh, sige ako. So, okay, okay. Oh, sige. Okay. Dito, pangpalaki to ng braso. Itaste mo nga kung may lasa to. Uy, iwarn mo sila, huwag kainin yan, ha? Wax yan, ha? O ba nga, yung mga bata, alam mo, kainin yan, na. Alam mo, yung mga imported, kinakain ko yung pati. Sayang din. Mabalik tayo sa pimiento. Bakit natin ito iniihaw? Maliban sa pagdagdag ng charred flavor, pinapalambot din natin ito. Tiyan mo sa texture niya, malambot ito. Ah! Uy, naamoy mo na. So yun po yung point para magiging malambot. Yes. Magiging malambot. Okay. At saka naamoyin mo na, no? Sumisingaw na yung... Wala na. Oh, di ba? Kaya ka sabi ko sa'yo, mamaya paglabas mo dito, amoy pimiento. Okay na yan. That's good. Okay na yan. Yeah. That's good. Yan. Oh, sige, i-prepare na natin to. Ang dami pala nito, babalata ha? Natin, tapos sa shop natin, ha? Akala ko, kanina, minamaliit ko yung maliit na queso de bola. Hindi, nakikita ko nung ganun si Ria kanina, eh. Oh, hindi na lang po kasi kanina, parang... Okay, mag-a-assemble lang kami ng pimiento, ha? By the way, pwede rin kayong gumamit ng canned pimiento. It's a convenient option pag wala kayong time mag-ihaw, magbalat, at mag-chop. Ito? Lahat po nito. Yeah, lahat mo na yan. Lahat din. Three portion. Tapos yung mayonnaise. Okay. Mayonnaise. Tapos halo-halo na lang. Yan, mix-mix na lang. Okay. So, kung gusto mong manamis na miss, doon mo dadagdagan ng kondensada. Pwede. Alam mo ang gawin natin mamaya. Kumuha tayo ng isang portion, lagyan natin ng kondensada. Opo, para matry mo. Para matry natin. Nung lumalaki yung mga bata, di ba? Talaga ito yung ginagawa ng mga favorite lola. Ito. Tapos may color yung bread, di ba? Oo, yung so, rainbow bread. Yes! Alam ko yung brand. Alam mo yung brand. Hanggang ngayon, nagpapagawa pa rin kami noon pag-birthday. Tapos pag kinagat mo yun, sumasayaw ka. O Ria, kamusta naman ang iyong working relationship with your mommy? Di ba? Ngayon meron kayong ano... teleserye na ginawa together. Yes. Kamusta yon? Nakakatakot ba nakasama mo ang nanay mo? First time ba? First, well, technically second. Pero ito po kasi yung una na talagang acting. Yung dati kasi parang teacher ako nung apo niya sa story. So, siya yung nagpo-po sa akin. yung medyo, mom saying po to me? Pero now parang, you know, to be able to see na kaya pala namin maging professional with one another. Especially because I don't know if you know po, pero she's about to take a break. Yeah, right? I read nga. Yeah, so, ayaw na niya pagkatapos nitong project. Gusto na niya muna magpahinga. Rest muna. And then as producer muna siya ngayon. Pero, yun, so I'm glad we got to do that. Super, ang saya ng experience. Sobra. Yung mami mo talaga, kilalang batikan na artista, at saka pagdating sa trabaho, very professional. So yun, namana mo yun sa kanya. Sana po. Sana po. Anong fondest food memory mo with your mom, Ria? Madami po eh. Marami? Kasi si mami mahilig magluto. Pero pag nagluluto po kasi siya yung parang... pang isang buong barangay. So, maramihan. Opo, pang maramihan. Why is that? Dahil marami kayo laging guest? Ganun, no? Talaga big family. I'm sure you can relate. Yeah. Yun, mga pero ganun. Ikaw, pag siya'y nagluluto, does she ask you to try?
Mas kami sa trying. Ah, kayong yeah. tiga-tikim, mm-hmm. hindi tiga-tulong. Sure, kucharita. Pag-ibilisan lang. Sandali lang po, sir. Ito, Rio. This one, I put, ano, nilagyan ko ito ng konting condensed. Condensada. Milk. Try mo. O, oh, yan. Try mo naman ito. Oh. Oh, ito. Ayan, dun, smile. Dun, dun, dun. Yeah. Mm, I get what it does. Parang nag-a-add siya ng dimension yeah. ng tamis. Pero, oh. you like ito this, pa rin. Yeah. Oh, see, sabi. Oh, di, whatever you want, diba? In the end, yung taste buds mo magde-decide kung anong gusto mo. Anong gusto mo. Siguradong magugusto ng buong pamilya itong classic cheese pimiento made special with queso de bola. Boom! Ang sarap! Hindi masyadong mamayo, no? Like, it's really good. Thank you. Yeah, thank you. Ano, babubusog na ako. Okay! Try nyo sa bahay. There's only one way to find out kung masarap o hindi. You have to try it. Mm-hmm. Kung wala kayong queso de bola, sabi nga ni Sandy, pwede ang cheddar cheese. Try nyo, guys. Huwag kesong puti ako. Isa pang napakasarap na sandwich ang ihatid namin sa inyo. Dito lang kayo sa Lutong Daza. Okay, itong gagawin natin sandwich na ito, favorite ni Rhea to, you mentioned kanina, di ba? So, what's it called? Crispy chicken sandwich. Yo. Oh, yes. Okay, now, there are different cuts, like you mentioned, pwedeng ano eh, pwedeng shredded yes. na boiled, mm-mm. or pwedeng crispy. Ito, crispy. Now, among all the chicken parts, to me, ha, when you make a chicken sandwich, yung crispy, pinakagusto ko yung thigh. Kasi, ano yan eh, mas malasa yung thigh part kaysa sa breast. Ah, talaga po? Oh, of course, kasi dark meat. Dark meat kasi, alam mo, pinakamalasa sa mga, even sa birds o sa mga duck and everything. Uh-oh. The one that makes, that does a lot of movement. Kasi yung blood circulation nandun, mas malasa yun eh. So, numero uno sa ating listahan ay ang boneless chicken thighs. Sunod na riyan ang cream, asin, harina, cornstarch, at extra salt and pepper pa to taste. Maganda din ang mayonnaise, lechugas, kamatis, at syempre, ang inyong paboritong brand, the hamburger buns. Ang gagawin natin, when we make fried chicken sa States, nakikita ko, naglalagay sila ng buttermilk. But because we don't have buttermilk here, mm-hmm. we're going to put cream. Lagay mo ng cream dito. At saka dapat vinegar. So, kung wala namang vinegar, sige, lagay na lang natin ang konting salt. You get the chicken, Rhea, and then you pound it. Kasi we want to make this cream curdle, you know? Mm-hmm. Ayan. Aling side po? Oh, yeah, yung flat. Yung flat. Okay. So, tira mo yung size niya. Ilabas mo yung galit mo dyan sa manok. Ayan, okay. Yan. Okay, madalang. Yan. Ah, okay. Huwag ka may... Akin na, pakita ko sa'yo. Huwag ka may mag-ano. Tara, ano siya? So kahit mas gigil, okay mas forceful, yeah. ilabas ang galit. Yeah. Tapos Hans, pag ganyan, dapat both sides o one side pwede na? One side is okay na. One side is okay. Yan. Tapos ang hawak mo dun sa pampukpok, very light lang. Mm. Para the lighter, dahil parang binabaya mo yung weight yan kung maglagay ng pressure. Eh. Yeah. Okay, sige. A few lang, then lagay na natin dito. Yeah, isa pa. Ngayon, ang gagawin ko ngayon is lalagay natin, i-combine natin yung cornstarch mm-hmm. at saka yung flour. Kasi yan ang pinakamagandang combination eh. Cornstarch and flour. Para crispy. Yung. Really? Now, ito yung salt na lagay natin. Let's exaggerate the salt. Siguro mga 1 teaspoon ito. Ginanaan si Rhea. Oh. May galit kaya yata, Rhea, kaya gusto mo ilabas sa manok. Ano naman? Imbis na magsabi ng masasamang words. Kampas na lang. Okay. Okay na yan. Okay. Now, iso, ibabad mo na yan, Rhea. Ibababad natin. Okay, sige. Iwan mo na siya dyan. Ako, i-continue ko itong ano. Sige. Parang gusto kong... Ma-experience. Naingit si pa. Naingit ako eh. Babad po, bali. Yeah. Ihalo mo lang, oh. Haluin mo na, oh. Mix it. Yaw. Now, ito naman, yung inalo ko yung salt, cornstarch, at saka flour, titikman ko. Hmm? Pati yun, titikman. Hmm. Pagka may konting nalalasahan kang alat, yun. Yun. Pwede na. So, isang tip yan, mga kaibigan. Para siguradong malasa ang inyong fried chicken fillets, i-season nyo pati ang breading mixture nito. Okay. Now, you gotta get your hands dirty. Okay, good. Sige, ito. Take each one. Okay.
Okay. Naka-flat siya, ha? Oo. Yes. Tapos? Yan. Yan, okay. Yeah. Other side. Tapos, deep fry. Yes po. Mm-hmm. Okay. One. Two. Straight into this? Yeah. Wow, okay. Make hindi sure po siya tatalsik. Tumatalsik yan pagbasa eh. Eh, wala naman tubig eh. Oh, oh. So, pero importante rito, mainit yung mantika mo because you want it to shock the chicken so that mag-seal yung outside, malutong, moist pa rin yung loob. Pag malamig yan, go ahead. Takot eh! Takot po ako sa talsik. Okay. Gently. Ayan, huwag mong ihagi. Ito tongs ko na lang po. Tongs ko. Okay. Sandy, pwede ba sa air fryer na lang yan para hindi magmantika? Actually, pwede naman yan eh. Mas healthy. Pero hindi siya ganun kalutong. Oo nga. Diba? So, medyo corny nga pag nag-air fryer. Okay. Pero grabe, ang laking tulong din ng air fryer. Oh, yeah. Malaking bagay yan. Malaking bagay. Gusto ko ang air fryer pag ano, yung mga pork chop, yung ganyan, di ba? French fries. Perfect na baon sa taping. Yan. Ano yung binabaon nung pag nagtitaping ka? Ako sandwich po, ba? O kanin? Parati po akong may bread na baon. Para kung gusto ko, like, and then, meron kasi akong favorite na tapa flakes. Oo. Kung pwede yung air fryer sa location namin, nagbabaon ako ng air fryer. Ha? Binabaon mo pa yung air fryer? Yes. Oh. Uy, that's a good tip pag gusto mong magtipid out of town, ha? Hindi, ako pagka nag-out of town ako, parang treat ko yun eh. So nagpa-fast food ako, yung mga common na fast food. Yes, oo. Burger, yeah, go ahead. Yeah. Ako naman, nagsasandwich ako, pagtamad ako magkanin. Diba? Uh-huh. Parang for a change, yung parang nagpapanggap ako na on a diet. Uh-oh. Pag diba? On the go din po kasi, andaling kumain ng sandwich. Oh, favorite ko sandwiches talaga. Favorite ko. Tsaka it's easy. At tsaka dito sa atin, lahat ng ulam, pwede mong gawing sandwich eh. Adobo. Diba? Pag may natira kang adobo. Embutido. Embutido? Of diba? Course. With pandesal? Really? Yes! Sinigang! Ang pangit naman nun. Ang pangit naman nun. Pag napapasarap ang usapan, uminsan nakakalimutan mo rin niluluto mo, di ba? Oks lang yan. Basta hindi pa golden brown yung chicken fillet. Tira mo to. Parang sabi mo, ay kulang pa yung golden brown niya. Pag hinango mo yan, magiging darker na kulay niya. Okay. Okay, so yan. Kung hindi ka pa confident sa visual cues gaya ng kulay, baka mainam na gumamit ka muna ng kitchen timer. I would say about on both sides, 3 minutes each. So, mga depending minutes. On the thickness, di ba? Uh-huh. Baka iniisip ninyo, bakit hindi na lang ilagay lahat para sabay-sabay sila maluto? Trust me, tatagal pa lalo ang trabaho mo pag ganyan style mo. Sometimes, I remember kasi nung sa PhD class, na nasabihan kami parate, don't overcrowd. Yeah, kasi what happens is when you overcrowd a dish, yung temperature ng cooking oil bumababa, nawawala yung shocking effect. So, mga ilan po, like this, like we have and three then, you can like... put two more, three okay. more, ganyan, okay na yan. Sa kusina, patience is key talaga. Huwag magmamadali. Okay, we will have siguro mga 6 pieces of chicken and each one of us will prepare a sandwich. Okay. Okay. Now, ako sa akin, you get one bun and then toast both. Toast. Ayan, ito. Dito, okay. Dito. Lagay mo dyan. Okay. Hindi, baliktad. Baliktad. Ah, baliktad. Yan, ganyan muna. Okay lang po ba ito? Yan, pabila natin. Okay. Alam mo maganda dahil neat ito si Ria. Tama yun. Importante yan. Kasi diba, para pag nagluluto po, yung hindi clear mo na. Oh, yan, okay. Yeah. Good. Oh, ayan. So, 3 sets of hamburger buns kasi 3 tayo. Hindi ba bas nakakainganyo pag tostado ang pagkain? Hinahanap-hanap ko parati yung crunchy texture, lalo na sa tinapay. On that note, dagdagan pa natin ng ibang texture itong sandwich para talagang nakakagilig itong kainin. And then, what else can we put here, Ria? What do you think? What we just did? Pimiento. What do you think? Yeah. Oh, diba? Imagination. Dagdag ng flavor. Yeah, tsaka kakaiba. Layering. Diba? Oh. Sarap. Dino mo. Mahiling kumain to. Makikita mo yung ano lang gumawa ng sandwich. Oh. Tita naman po. Oh, dito ko muna Rhea. Pati, ikaw naman gumawa ng sandwich. Ah, ako rin. Nagagawa. Okay. Sige. Ito, teka. Masyadong malaki ito. Ayan.
Oh, naririnig ko yung crunch eh. Oh. So yung lettuce, yung tomato, the crunch of the chicken, di ba? Mm. Ayan. No, it seems simple, pero sobrang flavorful. Ah, really? Mm-hmm. Like it? Galing. I like it. Mm. Oh, patalis ka muna dyan. Patalis ako naman. Muna ako. Teka, hindi pa ako tapos eh. Wala kayong piniran sa akin mayonnaise, ha? Tapos ako, yung pimiento ko dito ko ilalagay. Oh. So, pwede ka rin maglagay ng cheese kung gusto mo. Mm. That's it. Cheers! Sorry, makalahati ko na eh. Kailangan ba mag-order sa labas kung kaya mo naman gumawa ng sarili mong crispy chicken sandwich? Hindi na, di ba? Winner! Mga sandwiches na napaka-simpleng gawin pero napakalasa. At perfect na pambaon ng mga chikiting! Nice! Sarap! Sarap! Oh, super! Guys, sarap. You have to try this. There's only one way to find out. You have to try it. Simple. Masarap. Tuloy ang ating merienda date with Rhea Ataide sa pagbabalik ng Lutong Daza. Winner. Winner na lang. Simpleng pagkain, konting katuwaan at good vibes na samahan. Para sa akin, yan lang po ang mga sangkap sa isang masayang araw sa aming kusina. Sa ilalim mo gusto yung coleslaw. Hindi, alam mong gawin mo kung gusto mo sa ibabaw, balik na rin mo. Ika nga nila, simple joys. Yan ang tunay na nagpapasarap sa ating panlasa at sa ating buhay. Yung show niyo, nakakataba? Yung alin? Yung show niyo po, nakakataba. Tama yan, Rhea. Lahat ito ang ating crispy chicken sandwich, cheese pimiento, tuna tarragon macaroni, pati na yung mini burger, lahat yan nakakataba ng puso. Okay, saan? Patikim natin kay, ano, kay Rhea. Oh, na-try niya na yung dalawa, no? Oh, na-try niya. Try mo nga yung burgers. Mini burger. Ayan, dito ako kuha para even. Oh, sige. kung ano ang iyong panlasa sa burger namin. Yeah, like you know, I'm the same time. The same, diba? You mush it, but it's easier to eat. Ayan. Sarap ba? Sarap, diba? Masarap na nga ako, pero kasi sarap. May coleslaw. May coleslaw na nilagay na. Kung ayaw ninyo ng coleslaw, pwede kayong maglagay ng ibang vegetables sa inyong sandwich, katulad ng pritong patatas. Maging creative kayo sa inyong mga palaman sa tinapay. Pag ikaw, syempre dahil sa pandemya, dalawang taon hindi ka nakakabiyahe. Pero nung bumabiyahe ka, meron ka bang favorite sandwich abroad na namimiss mo? Actually, three things came to mind. Oh. Merong banh mi from Vietnam. Uh-oh. Oh, shrimp po boy. Oh, shrimp po boy. And then boy. In New York, they have yung super sarap na chicken sandwich. Pero lumalaban to. Mm. Para New York na chicken sandwich, sweet chick. Sarap. Okay. Nakakamiss mag-food trip sa ibang bansa, no? Buti na lang, pwede pa rin tayo mag-food adventure sa ating mga kusina. Pag ikaw nasa bahay at gutom ka, at tamad ka magluto, meron ka bang nagawang sandwich na sa tingin mo weird, pero you were pleasantly surprised na ang sarap pala? I think yung pinaka ganun sa amin, our just favorite, kanina sandwich. Kanina? So parang like a California roll, pero bread. Yeah, okay din yun. Mango, lettuce, mayo. Japanese mayo, right? Japanese mayo. Sarap din. Di ba sa Japan, maraming talagang kani sandwich na mayo lang ang linalagay. Yun lang ang sarap din. Hindi pala siya weird, sorry. Sige, on that note lang, siguro sa camping. Oo, sa camping. Na sobrang lamig, yung Vienna sausage. Yeah. Uy, sarap yun. Sa bread lang. Pero kasi naulanan na and all of that. So medyo basa-basa yung bread. Tapos yung Vienna sausage, wala kaming pang-inip. Oo. I did that with my cousin Colleen. Colleen Garcia. Straight from the can. Straight from the can into the sandwich. Into the bread, yeah. Uh-oh. Sarap naman. Sarap naman. Ay, yung mga ganun na, unplanned, nakakagulat eh, na parang, uy, discovery to. Or yung bitin na bitin yung laman mo, biglang, uy, okay. Vienna sausage, I love it. Ikaw, anong favorite mo? Na weird na, sa tingin mo, weird pag sasabihin mo sa iba, pero... Dilly sandwich, na try mo na. Right? Hindi ko pa nagagawa. Hindi ako nagagawa. Ah, wala naman ako na ano, kasi pag hindi ko gusto, alam mo, butter and sugar na. Okay. Butter and sugar. Diba? Ako, na-try ko yung bistek sandwich. Yung bistek Tagalog,
yung pandesal, ilalagay mo yung bistek. Tapos konting yung salsa, di ba yung toyo na may kalamansi? Tapos yung sibuyas, ay, ang sarap! Maniwala kayo sa akin. Hindi, alam mo kasi, na-imagine ko, minsan kasi yung bistek, pag kinagat mo, sumasama yung buong beef eh. Puro sauce na lang yun. Sa pandesal, di ba? Hindi, yung malambot naman na bistek. Tapos yung lola ko, naalala ko, Sandy, yung lola yap ko, yung isda, yung galunggong, may hinihimay niya yun eh. Tapos ginagawa niyang sandwich. Tapos sinalagyan niya ng konting liquid seasoning. Pinatikim niya sa akin, tapos linalagyan niya ng butter. Ay, pleasantly surprising yun. Galunggo? Fish sandwich, yes. Wow. Na hinimay, lalagyan mo ng konting butter sa pandesal at liquid seasoning para, kasi di ba ang fish by itself, medyo bland. Yes. Di ba? So, lalagyan mo ng konting liquid seasoning para malasa. Tikman nyo. Actually, nabanggit mo yung fish. Itong recipe natin for the crispy chicken sandwich, pwede mo i-substitute yan, fish fillet. Fish fillet. Di ba? Anong isdang gagamitin? Ay, yung mga white fish. I wouldn't recommend dory kasi yung dory, on its own, medyo may lasa yan eh. Now, if you're gonna pour sauce over it, pwede. Okay. Pero ito wala, diretso lasa yan, medyo hindi ko type ang lasa. Like soul? Yeah, soul is okay. Soul. Yeah, yung mga... Labahita. Ayan, yung mga ganyan, di ba? Ah, noted. 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 Pagdating sa sandwiches, choose your own adventure talaga. Gaya ng parati kong sinasabi, use your imagination. Matutuwa ka na, mas lalong matutuwa pa ang inyong mga bisita. Alin ang nagustuhan mo sa tatlong sandwiches na ginawa natin namin today? Yung mini burger, cheese pimiento, or yung fried chicken sandwich? Mahirap naman. They're all good. Yeah. So, depende sa mood. Depende sa mood. Pero, nagustuhan ko talaga yung chicken sandwich with cheese pimiento. With cheese pimiento. Diba? Layering. Gusto natin yan. Well, Priya, thank you very much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Enjoy na enjoy. Me. Masarap ang guest pag marunong kumain, di ba? Mahilig. Oo. Marunong in the sense na alam niya yung mga lasa. Yeah. Tsaka nag-e-experimento siya. Bukas siya sa pag-e-experiment. That's good. Thank you for having me. Thank you, Rhea. I'm glad I learned things to practice when I'm home out. Sila na akong pagkain doon. Hindi na ako, bahay ng nanay ko. Bahay ng nanay mo. Basta kung ako sa'yo, tip ko na lang, pagpunta sa bahay ng nanay mo, kunin mo lahat ng doon ako mag-grocery. Oo, di ba? Yung mga leftover, grocery, di ba? Grocery, yeah. Kaya pwede mo yun ang gamitin either pang sandwich o pang kanin, yun ang ulam mo. Smart. I like okay. that. Thank you very Check much. Check our recipes out. You love them. Promise. Oh, kita mo itong ginawa namin na ito. Basta masarap yung mga dishes mo, everybody will have fun. Eh. And you know, hindi ako nagpa-manicure eh. Hindi, alam mo, ito mga ganito, ang fun nito is pag pinakain mo doon sa mga mahal mo sa buhay at nakita mo nag-i-enjoy sila. Alam mo, ano yan eh, hindi walang katumbas yung ligaya na ibibigay sila. Correct, oo. Mas kinagano pa simple ang pagkain, basta sama-sama, masarap. Yeah. Sana nag-enjoy kayo kasi kami nag-enjoy din dito sa Lutong Dasa! See you again next week! Kung agree kayo sa hashtag na food is life, malamang naniniwala din kayo sa konsepto ng food is medicine, di ba? Kung naniniwala kang nakakapagganda ng kalusugan ng pagkain, this episode is for you! Nakakahappy talaga pag masarap ang pagkain. Meron tayong masasarap na recipes para sa mga nanghihina, walang ganang kumain, hirap matunawan at kung ano-ano pa. Sit back, relax at susubuan namin kayo ng pagkain pampalakas dito sa Lutong Dasa. Alam mo, may moments na you don't feel well, medyo gloomy ng konti yung weather. So, kailangan mo ng pampalakas. Correct. Lahat ng recipes natin ngayon, papakita namin sa'yo, pampalakas. Lalo na pagka umuulan, medyo under the weather ka ng konti, nagre-recover ka, di ba? Or yung yung hating gabi, di ba? Yung ginugutom ka. Ayun. Nakapanood ka ng show na... Nakakatakot! Nakakatakot na yung pagkain nga, nagutom ka. Pagkain na nagutom ka, oo, correct. Walang tatalo sa mainit na sabaw pag medyo may kasamaan ng ating pakiramdam. Kaya hindi mawawala sa ating recovery food menu ang malasang chicken sotanghon soup. Nariyan din ang aming tried and tested chicken macaroni soup. Importante ang mga pagkain madaling kainin at i-digest ng ating mga nanghihinang katawan tulad ng arroz caldo.
Gagawa rin tayo ng honey lemon salabat tea infusion na pwedeng itambay sa ref at gamitin anytime na may sore throat tayo. Okay, ang first recipe natin is a dish called chicken sotanghon soup. Ayoko, gusto ko itong chicken sotanghon soup. Alam mo, dalawang pwede mong gawin dito. Pwede kang gumawa ng chicken sotanghon pansit. Pansit lang. Oh, dry. Alam mo, may sabaw ito. May sabaw. So, kasi pampalakas. Yes, kasi pampalakas, correct. So, umpisa natin. Like I always say, pinaka-importante dito, naka-set lahat ng ingredients mo, nakasukat na. Sukat na. So, assembly na lang tayo. Correct. Tama yan. Kaya bago magsimula magluto, sukatin na ang inyong kakailanganing ingredients. Ang flaked chicken, chicken stock, achiote powder, cooking oil, bawang at sibuyas, patis, hard-boiled eggs, sotanghon noodles, crispy garlic bits, at spring onions. O, lagay tayo ng oil muna. Konting mantika lang, no? Ayan. Sige. Gusto mo ikaw magluto, Pat? Pwede. Sige. Ikaw na lang mag-dictate. Ikaw mag-assist sa akin. Achiote powder muna. Yung achiote muna. Maski na hindi kailangan mainit yung mantika. Makikita mo, yung mga bubbles. Uh-oh. Ayun, parang may mga... Maliliit. Oo. Pwede na yun. Yeah. Okay, so lahat ito lalagay na natin. Yeah. Tapos hahaluin kasama ng mantika. Yes. Okay. Bakit linalagyan pa ng achiote, Sandy? Para sa kulay lang yan. Kulay pero lang yung yan. Taste, halos naman walang so, masyado. Optional. Optional yan. Kung gusto mo medyo mamula-mula, orange-orange. Pero kung ayaw mo na may... It's okay. It's okay. Diba? It won't affect the taste. Definitely not. Very good. Okay, uh-huh. Then we put the bawang. Bawang. Pero ito, babantayan mo, siguraduhin mo na yung bawang hindi magiging brown. So, nag-shrink lang, nakuha mo ng konti lasa niya, sibuyas. Sibuyas. So, like I say also, pag nakikita mo medyo mainit yung mantika, mabilis masunog yung bawang, lagay mo yung susunod na ingredient kaagad, di ba? Actually, 3 sa ating mga recipes ngayong araw ay gagamit ng chicken stock at chicken flakes. Kaya tuturuan namin kayo kung paano gumawa nito. Magpakulo lang ng 2 or 3 chicken breasts at 3 chicken cubes sa 3 litrong tubig for 10 to 15 minutes. Pwede rin dagdagan ng sibuyas, carrots, celery, pero ito'y optional lamang. Pero that's the long cut. Now, para sa akin, kung gusto mo lang, simple lang. Chicken cube. Diba? Ang bilis, no? Yeah, chicken cube. Huwag na natin pahirapin yung sarili natin. Yeah. Ang maganda dito ay magagamit din natin yung boiled chicken breasts. I-shred lang ito gamit ang 2 tinidor at voila! May instant chicken flakes ka na. Pag meron kang marami nun, pwede mong i-stock yun, ilagay sa freezer. Correct. Para every time you need it, correct, you just pull it out from the freezer and you can use it anytime. Yeah. Pwede mong gamitin sa paella, pwede mong gamitin sa Hainanese chicken rice. Yun, diba? Correct, oo. Now, so, hintayin natin lang ito. Kung itong problema nitong itong sotanghon, malakas mag-absorb ito eh. So, you could end up having a sotanghon, pansit lang. Pansit. Now, kung gusto mo nang may sabaw, dagdagan mo lang ng tubig. Tapos timplahan mo na lang, i-adjust mo na lang yung lasa sa patis. Okay. Ang masarap dito, yung dry na pansit. Gawin mo, kainin mo yung bagong tusta na pandesal. Pandesal, na may konting mantikilya. Grabe imagination. Alam mo, doon mo makikita ang tao mahilig kumain. Kasi yung talagang, di ba nagla-light up yung eyes ko, di ba? Hindi lang yun. Yeah, yung imagination talaga. Alam mo, isa pang masarap sa sotanghon, biskotso. On the side. Kung hindi lang pandesal, biskotso, pwede rin yan. Okay. So, ilagay na natin to. Okay, ilalagay. Lahat ito gagamitin na natin. Pero alam mo, dito, lakas maka-absorb yan eh. Mm-hmm. Need to soak it first in water. Diretso na lang. Ako sa akin, I don't do that. Yung iba ginagawa niya. Konti di ba? Ako hindi, dinidiretso ko. Kasi gusto ko yung paglambot ng noodle, sina-absorb na yung lasa. Sabaw. Now, ito, it looks like magiging tuyo ito. So, pwede natin dagdagan ng tubig. Tubig. Okay. Okay. Now, titikman ko ito, ha? Sige. Sige, haluin mo ng mabuti. Kasi nakikita ko, yun na nga, karamihan, parang linulublog mo muna sa tubig, di ba? Sa akin, doble trabaho yun eh. Di ba? Ganun din naman gagawin mo. Mapapabasa rin naman eh, no? Exactly. Di ba? Parang kang naulanan, tao, maliligo ka dahil... Uy, pero kailangan mo maligo pag naulanan ka, kung hindi magkakasakit ka. Hindi, baliktad yun eh. Di ba? Parang naligo ka, pero mauulanan ka naman, parang gano'n, di ba? Hindi, pero pag ikaw ay naulanan, kailangan kang maligo. Kaya kakakain ito. Kaya diba? Pampalakas dahil nagkasakit ka.
Pwede na o kulang pa? Kulang pa. Kulang na konting patis pa. Okay, dagdagan pa natin. Dagdagan natin na konti. Okay. Okay. Yan. Ito ang ginamit mo kanina. Oo. Yan. Yan. Ngayon, pagpalagay natin, sumobra yung alat. Ano gagawin natin? Dagdagan ng tubig! Okay, boom. Medyo... okay na siya. Okay na. Okay na siya. Okay. So, pakuluan na lang natin. Pakuluan. So, lagay natin dito. Serve as is. Mm-hmm. Tapos, lagyan. Ano pa masarap dito? Pepper, di ba? Pepper. Yeah. Oo. Gusto ko maraming paminta. Yeah. Lagyan natin ng paminta. While we're at it, dagdagan na rin natin ang mga pampalakas na toppings. Okay, tuturuan namin kayo kung paano magluto ng hard-cooked egg na tamang paraan. Pakuluan ang mga itlog for 8 to 10 minutes. Palamigin bago talupan ang mga hard-boiled eggs. At para mas madali, hatiin ang itlog sa gitna at salukin ang laman gamit ang kutsara. Boom! Kung wala kayong gana kumain, subukan nyo itong chicken sotanghon soup. Madali lang ito i-digest, mainit sa katawan at siguradong comforting ang mga flavors nito. Eto na, tinan mo. Nandyan, ang ganda! Kompleto lahat ng pampalakas pa. Oo, may itlog, may chicken, may bawang, sabaw. Yeah, sabaw. Alam mo, yung mainit na sabaw galing ka sa sakit. Pang, kumbaga, it warms your inside. Diba? Oo, tapos masarap yan yung tumutulo yung pawis mo. Lalo pag may lagnat nga, di ba? Pagkatapos nun, tapos humigop ka na mainit yeah. na sabaw. Yan ang sign na gumagaling ka na. Na gumagaling ka na, correct. Yeah. At saka, yung ano, tiyan mo umiinit rin, di ba? Ang init. Mainit. But alam mo ito, now that I mention it, nagwawabol siya. Oh. Nandun siya sa point na pwedeng pansit na siya. Pansit na. So pwede mong bakuluan pa ng konti o iwan mo, matutuyo na yun. Kasi ang sotahon, one characteristic nito, ang lakas maka-absorb ng liquid ito. So lahat ng lasa nandun din. Tapos ang sarap-sarap niyan with hot pan dessert. So pag, unless gusto mo na isabaw pa yan, dagdagan mo pa siya ng tubig, kumukulo tubig mo para mas maging masabaw. Then tikim. Ang papatip ka lang ng patis, di ba? At saka paminta. Yeah. Okay. Ayan, mamaya titikman natin yan. Pagbalik natin, kasama na natin ating special guest. Hindi natin muna ito kakainin kasi i-reserve natin yan para kasama sabay. Natin. Magbabalik ang Lutong Daza. Naririto pa rin tayo sa pagkaing pampalakas. Or sabi mo nga, recovery food. Correct, di ba? Correct. Pag may sakit, ito yung mga pagkain na pinapakain sa atin ng mga nanay natin, mga lola natin. Comfort food. Comfort food, correct. Okay. Teka muna, before we tell them kung anong dish gagawin natin, let's call in our special guest. Oo, meron tayong special guest. Alam mo naman dito sa Lutong Dasa, kailangan kung hindi ka maganda, pogi, at magaling magluto, isang pogi na naman ito na itatawagin natin. Walang iba kung hindi si Enzo Pineda. Enzo! Oh, di ba? Tinumong katawan ni Enzo. Ay, gusto ko kiss. Alam mo, si Enzo, kaibigan ng anak ko ito, si Arturo. Diba, kagawa ko si Arturo? Diba, mga patatangkad nila, no, Sandy. Kaya nga ako nag-clags. Ang ganda naman, nag-clags. At saka magandang katawan pa ni Enzo. Enzo, yes po. Ngayon ay magluluto tayo ng comfort food nga, sabi nga ni Sandy, mga pampalakas. Pag ikaw ay may sakit, anong hinahanap mo na pagkain? Ako, hindi po ako nagbibiro. Unang-una na sa utak ko, aroskaldo. Aroskaldo. That's what you're making. Kasi pag chicken soup pa lang, bibigay daw talaga energy sa katawan. Lakas. Yes. Sigurado magbibigay ng energy ang ating ingredients. Nariyan ang chicken flakes, chicken stock, at malagkit na kanin. At papasarapin natin sila with the flavors of garlic, onions, ginger, at patis. At para mabuhayin ang mga may dinaramdam, lalagyan pa natin ng crispy garlic bits and spring onion toppings ang ating aroskaldo. Okay, Enzo, let's start cooking. Oh. Okay, start. Ano po ba gagawin ko? Just follow Tito Sandy's instructions. Mantika, gigisa muna tayo. Pero nagluluto ka, di ba? Sabi mo, yes, nag-aaral ka magluto. First year ko po sa CCA Manila. Kilala kong instructor mo dyan, si Tricia, di ba? Tricia, Ocampo. Tricia. Friend ko yan. Chef, bakit mo naisipan matuto, magluto? Totoo lang po, mahilig ako magluto sa bahay. Okay. Tapos, mahilig din ako nung pandemic, magtanim. So sabi magtanim? Ko, someday, gusto ko magkaroon ng sarili kong farm. So,
Naglabas yung CCA Manila and UP Los Baños ng really? Course na parang taya. Oh. Yes, culinary agriculture. So I took the chance. Ay, wow. Dali. So saan ang mga classes mo? Sa CCA Manila po. Tapos 1 year po sa UP Los Baños naman. UP. Ang ganda sa UP Los Baños. Ang ganda, no? Ang daming mga puno. Oo po. Diba? Mahangin. Alam mo ang ano, ang UP Los Baños. So, yeah. Pattern after yung campus nila. Pattern after okay. By the school where I came from, Cornell. Which is Cornell. Oh. Cornell University. In New York wow. Only, oh, no wow. Less. Wow. Ah, talaga? Oh, ganun kaya ganun ang itsura niya. Ah. So, tapos yung kurso mo, gano'ng katagal yun? 1.5 years? Actually, 2 years. Two years? Not bad. Wow. Not bad. Galing. Especially this pandemic. Sabi ko, kept you busy. Kept me busy. Sabi ko, tomorrow you know it, tapos na yung course, tapos na yung pandemic. Tama. You know why? Hindi ko siya enjoy it. Eh. Opo. So, patapos ka na? Mga 1 year pa po. 1 year pa. Year. Okay. Okay. So, ginger, ito yung touch yes. Na ito yung luya. Comfort. Pag naalala mo, pag natikma mo, yung aroma nito, maalala mo yung comfort food. Oo. Yung luya ang kailangan talaga important meron sa arroz caldo. Mm-hmm. Diba, no, Sandy? Pag ako may sakit ka sa labat. Sa labat. Parang may ganun. Mamaya gagawin natin rin yun sa labat. Pero with a twist. Pag nangihina ang katawan, hindi lang protina ang kailangan. Dapat meron ding carbohydrates. Ito naman, malagkit rice ang ginagamit natin. Mm-hmm. And the reason it's that is kasi yung malagkit rice, mas mataas ang starch content. Uh-huh. So mas may malapot. Konting thickness pagka arroz caldo. Uh-huh. But you can use any kind of rice. You can use any. Uh-huh. In fact, some friends of mine, gumagamit sila ng brown rice. Ah, brown rice? Di ba? Wala naman restrictions. Hello? Use your imagination. Adlay, pwede mong gamitin, di ba? So okay lang po pala na igisa ka agad yung... Oh, kasi alam mo ganito 'yan eh, parang sa paella, no. Pagka kumbaga sa ano, kumbaga sa kunyari wall mm-hmm. That's rough. Pag ginanon mo siya ng paint, mas nag-aabsorb siya pag rough eh. Pag smooth, hindi siya masyado nag-aabsorb. So ang rice ginagasgas mo para it absorbs more. Ah. Diba? So makikita mo nagte-turn white 'yan eh, okay. Diba? Okay. Oo. So 'yun ang tinatawag learn pala something yun. Oh, ginagasgas. Kinimbento ko lang yan. Hindi, totoo yun. Sa paella, ganun po. Oo, exactly. 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 Slowly. Oh, kita mo yung tunog na yun? Yeah. Dinadampot na niya yung mga lasa. Oo, oo, oo. Ayun. Gusto ko na naman makita ninyo yung development of flavors. Oh. Okay. Oh, Enzo. Masarap na. As it is. As it is. Konti na lang. Konti na lang. Okay. Lagyan muna natin ang acting chicken. Ano? Another way, di ba, Sandy, kung ayaw mo ng flakes, yung manok mismo, yung na-chop na manok, gigisahin mo muna yon with the luya, bawang, and the sibuyas bago mo idagdag yung bigas. Correct? Specific po ba kayo sa... breast part, white meat, or dark meat, dark. Dark pagka kinakain mo as is. Pero sa mga ganito, usually dapat they white. Like ano, white meat, di ba? Pero maski na sa arroz caldo, gusto ko yung wings, yung legs. Sinisimot. Diba? Sinisimot, di ba? Maski na papaano. Yeah. Kasi medyo malambot. Oo, malambot. Ginagawa mong atis yung... Kailangan overcook yung chicken yes, na, pati correct, yung, correct. Yung ligaments. Oo, nakakain mo yun, di ba? So pag tamad ka maghimay, di ba? Yung buong chicken ano na lang, yung chicken ipa-chop mo lang pwede, tapos yun na lang gigisahin yeah. Mo. Okay, but remember, hindi pa tapos ito because niluluto pa natin yung malagkit. Now, timplahan na natin, ano? Okay, kaya natin ang patis. Okay. Okay, okay. Sige tingnan mo. Ano favorite mong lutuin, Enzo? Tarang. Even better. Okay even na. Better. Oh. Diba, okay na siya. Kasi I'm wondering kung ano niluluto mo that made you decide ako to, po, ano? Ako recently, niluluto ko kung ano yung gusto kainin ng family ko. So recently, bumenta yung adobo sa puti. Sa girlfriend ko. Walang toyo. Hindi po ako magamit ng toyo. Yeah. Suka patis, lang. Vinegar, tas konting, what do you call that? Turmeric. Carbonated drinks na Sprite. Ganyan. Surprisingly, mas masarap. Yes, nagustuhan po ng family na girlfriend ko, family ko. Next time you come back here, you have to cook that for us. Sana yung, masarap. Sigurado yan. Oh, yung puting adobo mo, di ba, na sinasabi mo. Hindi, hindi lang yan. Ano mo, there's no better satisfaction na nakikita mo yung mahal mo sa buhay, ini-enjoy yung niluto. Correct, di ba? Diba? Yung ngiti hanggang ano, tenga. yun ang reward ng cook eh. Pag chef ka nga po, usually hindi mo na tinitikpan yung sarili mo kinakain. Usually mas gusto mo i-share. Yeah.
waiting yung reaction nila. Opo. Tama, correct. Actually, ito okay na to. Ang gagawin natin, tatanggalin natin yung ginger. Yung ginger. Kasi malalaki yan. And then, itatap lang natin ito ng chopped spring onions, yung crispy garlic. Pwede mo lagyan ito ng maliliit na tostadong dilis. Eh. Dilis, correct. Oo, diba? Diba yung sapal, ganun. Or lagyan mo ng ano, hard-boiled egg. Pwede rin, diba? Imagination. Okay. Or sa Chinese, yung mahu. Linalagyan rin yan. Mahu yung ano, yung parang floss. Shredded pork, yeah. Oo, shredded pork, floss. Oh, there's so many ways. Use your imagination na lang pagdating sa toppings dito sa malinamnam at pangmalakasan nating arroz caldo. Subukan ninyo. Minsan nga masarap mag-arroz caldo party. Yung ano, mag-arroz caldo bar ka. Just your base. Laki na siya. Uy, hindi. Totoo yun, okay. Ha. So, sige. Hindi na napakita ko sa inyo pagka naluto na. Magbabalik pa ang lutong daza. Another pampagaling na recipe. Uh-huh. Parang comfort-giving recipe. Comfort food, di ba? Oo, comfort food. Pero ito, maski na hindi ka may sakit, pwede mong kainin ito na ano, nasabaw, di ba? Parang nasa kategorya ng nilaga, sinigang, di ba? Chicken macaroni soup. Are you familiar with this? Of course, of course. Uh-huh. Alam mo, itong dish na ito, matagal ko na hindi natitikman ito, pero kunyari, i-serve mo sa family mo na uy, okay to ah. Yung parang, nga, ano, parang gano'n ang reaction niya. So, ang gagawin natin is what? Oh, syempre, gisa muna ulit tayo. Gisa tayo. Hindi, anong pamagat? Ha? Anong pamagat doon mo natin? Anong pamagat doon gagawin natin? Kasi sinabi ko na chicken macaroni soup! Yo! Okay, Ed, sigaw magluto. Oh, ito Sandy. Sasabihin ko na rin ang ating mga ingredients. Maliban sa chicken flakes at chicken stock, gagamit din tayo ng onions, celery, carrots, ham or bacon, evap or regular na gatas, macaroni noodles, cabbage, at patis. Anong indicator nito na pwede mo na ilagay yung onions? May parang ano eh, may parang mga... Yung mga bula-bula. Pockets. Oh, hindi bula eh, parang may mga pockets. Oh. Hindi smooth yung surface niya. Silipin mo. Hindi pa, wala pa. Yun o, pero makikita mo na, no? May maliliit. Mm. So, itong dish na to, hindi mo kailangan ng bawang. Diretso na sa sibuyas. Yeah, yeah. Yeah. Okay. Kasi meron mga dish, especially mga soup dishes, hindi gumagamit ko siya ng bawang. Bawang. Malakas yung... Akala ko lang, kailangan ng bawang palagi. Para may ganun lang akong... Maraming mga Filipino dishes, bawang and onions. Pero ito, usually, like this. But actually, ang ingredients nito, pag titinangan mo mabuti, ito yung ingredients ng clam chowder. Clam chowder, isa-substitute mo lang yung chicken. Pero parehong-pareho. More or less ganyan, tapos may konting. Mga ito, tsaka may konting herb. Ang sarap nitong recipe na ito. But the Tres Marias, yung onion, celery, at saka carrots. That's present. Tsaka yung bacon. Mm-mm. Bacon ba ham ginagamit? Or ham. Bacon or ham, pwede. Ito mo, pwede na yan. Okay, so lagyan na natin ang sibuyas. Yan, puting sibuyas para maganda ang kulay. Para lahat sila puti. Yan ang sizzle na hinahanap mo, tamang temperature pag nilagay mo. Pang translucent na yung sibuyas, pwede na natin ilagay ang celery. Actually, ang rule talaga dyan, yung pinakamatagal maluto, yun ang ilalagay mo muna. Okay. Okay po. Carrots. Ang bilis nito eh. Mabilis na lutuin itong bilis nito. In fact, sometimes itong tatlo na ito, kunyari kasama rin ito sa cooking beef bourguignon eh, no? Tsaka sa mga bolognese. Ito yung marami niyan, lulutuin mo ng matagal na matagal, to the point na madudurog siya. Mm-hmm. Na hindi na visible kuminsan eh. Mm. Ba't nandun yung lasa? Itong tatlo, yung Tres Marias. Yung tatlo niya. So, nasa beef bourguignon niya, nasa... This is a French staple, di ba? Correct. French staple. So, kumbang, ganyan. Meron sa... tawag nito, yung clam chowder. Clam chowder, Hindi mo lang napapansin, pero na-blend na. Kasi ako, ang style of cooking ko, gusto ko maliliit yung chop so that hindi nalalaman nila kung ano yun. Parang, ano ba yun? Pero nag-blending na siya, di ba? That's my style. That's your style. Okay. Then we add. Kaya amoy mo na, di ba? Amoy mo. Oo, mabango. Yung celery, na-amoy mo na. Then we add the bacon. 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 Ikaw ba, Enz, pagka nagluluto ka,
sinong gustong-gusto mong paglutuan na natutuwa kapag nakikita mo nag-enjoy? Sige na, sabihin mo na sa amin. Sino bang girlfriend mo? Ikwento mo na. Girlfriend pa, di ba? Siya may girlfriend ka po. Si Michelle Vito. Nako, si Michelle. Michelle! Mag-aasawa na ba kayo ni Michelle? Hindi pa po. Tanong, di ba? Alam mo naman ako si Maripat. Maripat chismis naman dyan. Then ilagay na natin yung ating macaroni na mukhang napakaliit. Baby macaroni, di ba? Ano yan? Lalaki. Correct. Ayan. Bilis lang. So antayin natin ito. Ang mangyayari dito kasi, the macaroni will cook siguro mga 9-10 minutes. Then lagay na natin yung so milk. So we cover this muna? Pwede. Tapos pamaya pagka ano, titikman, I want you to taste it again para malaman mo yung development of flavors. The flavors, correct. Diba? Okay, pag-usapan natin naman, ikaw, Patvi, kumusta yung love life mo? Bakit? Ang bilis talaga ng takbuhan ng oras pag masarap ang usapan. Kaya masaya talaga pag nagbabonding kayo sa kusina. Okay, let's check. Go ahead. Okay. Check. There you go. Ito, mga 10 minutes natin pinakulo nito. In fact, yung macaroni, Enzo, kailangan natin i-overcook ng konti. Para we want to release some of the starches to add, para may konting thickness ilalagdag siya. Now, at this point, ito na naman yung patikim ko sa inyo. Yan yung favorite part. Tingin-tingin lang. Gusto ko nga, laging gusto ko matikman ninyo yung development of flavors. Okay, naman na. Pati, magantay ka. Lagi na lang ako nag-aantay. Okay. Nakita mo? Okay, lagyan natin ng gatas. Okay? Gatas. Evaporated milk, full cream milk, what kind of milk? I was thinking, fresh milk, pwede? Yeah, fresh milk, pero gata baka hindi, no? But who knows? I've never tried it. Diba? Pero ito, nakasukat lahat yan eh. Diba? Now, lagyan natin yung ating chicken, flaked chicken. Yeah. Yung. No. Antayin natin kumulo siya ng konti. Masarap ito. Now, teka muna ha. Sige, kukuha niyo yung kutsara mo. Tikman natin ngayon. Gusto ko makita niya eh. Gusto ko yung taste test ka agad. Taste test. Hindi kailangan mo ng pakulungan. Yan ang pinaka-importante yung mukhinge. Okay. Okay na, may buhay na. Okay, now, lagyan natin ang patis ha. Ang alat. Tikman muna, kung titikman ko rin para malaman ko kung... Gano'ng kadaming patis ang ilalagay mo. Yes. Correct. Okay. Parang yun yung pipang tapos eh, no? Patis eh. Very Filipino eh, no? Patis. Isip ko ng asin, pwede pala patis din. Patis. Of course. Kaya ako bihira akong gumamit ng asin eh. May asin. Patis okay, na lang. Okay, ngayon, tikman nyo na ako. Sige, go ahead po. Okay. Ikaw, gamitin mo taste mo, Enzo. Sige, ikaw, Enzo. Kulang pa. Konting-konti, no? Konting-konti po. Kasi nalagyan pa natin ng konti. Ayun. Ayun na yun. Ayan. Yan na. Pag ganito ba, wala na mga pepper? No? Hindi na pa yung okay ang pepper. That's a very good question. Actually, masarap ang pepper dito eh. Actually, Sandy, ito rin. Wow. Yung chicken macaroni. Very filling to eh. Yeah. Diba? Because of the milk. Ito yung pampainit ng katawan. Katawan, eh. Kasi pagka, let's say nagkasakit ka, the indicator na gumagaling ka na. Pinapawisan. Pampapawis. Diba? Mainit na sabaw. One hot bowl of this chicken macaroni. Yeah. Soothing. Ito yung parang kakasakit mo lang, mommy. At saka gusto mo pang naglalambing, mommy, subo. Diba? Yan ang gusto laki-laki natin. Laki-laki mo na. Masarap pag sinusubuan ka ng mami mo eh. Diba? Iba yung subo talaga ng nanay. Nanay, no? Ayan. Namiss ko nanay ko ako. Ako rin. Nanay ko nagagalit pag nagpapasubo. Kung laki-laki ko na daw, nagpapasubo pa daw ako. Okay, sa'yo to. Ay, thank you po. Ano na? Okay na. Okay na. Okay. Just before serving, lalagay natin itong ating, patay mo na yung apoy. Patay na? Lagyan na natin itong cabbage. Na ngayon, yung init mong sabaw. Yun ang magluluto. Yeah. Sarado natin. Ayan, pwede rin. Para mabilis. Good idea. Para hindi po soggy. Kaya may sakit sila o wala, siguradong magiging hit itong chicken macaroni sa mga anak ninyo.
Tried and tested ito sa mga kabataan ng pamilyang Daza. Chicken macaroni soup. Kaya ang tinatawag nating comfort recovery food. Ayan, ang masarap talaga. Gusto ko na kumuha eh. Gusto ko na kumuha. Diba, sabay-sabay natin. Pero kailangan natin magpigil kasi meron pa tayong gagawin na isang dish. Yung okay, honey pa. Salabati. Oh, pero alam mo, tama, gagawin natin yun. Yun naman talagang pang... Yung inihin mo, o lalo na pag meron kang ano, masakit ang iyong lalamunan, di ba? Yung ubo-ubo ka, yun ang pinapainom sa'yo. Sa pagbabalik ng Lutong Daza! Ayan, welcome back sa Lutong Daza! Yes. Ito na yung huling dish. Hindi naman siya dish, no? Kasi inumin naman itong gagawin natin. Panghimagas, kumbaga. Saka pang ano, pampagaling, pampainit ng katawan. Yeah. Pampainit ng katawan. Ito nga yung sabi ko nga kanina, itong pang sore throat, pag inuubo-ubo ka, masarap itong inumin. Alam mo, sa mga ibang Korean stores, makikita mo ito sa Japanese stores, yung kulay orange oh, na malapot, oh, diba? Oo, oh, tama, oo. Oh, oh. Pang ano yun, para lemon sa mission ginger. Po dyan. Oh, correct. Okay. Oh, tapos nilalagay mo lang sa ref, diba? Mm. Tapos kukuha ka lang konti, tapos mainit na tubig. Or minsan, gusto pa nga nila malamig eh. Parang ginagawa nilang iced tea. Depende kung ano type mo. Soothing. Ito, ang tawag natin ay honey lemon salabat tea. Sandy, very similar. This is a Filipino version of the Korean thing, di ba? Now, ito mga ingredients natin. We have lemon. Mm-hmm. We have calamansi. We have ginger strips. Yung ginger strips, Enzo, instead of chopping them, kasi yung pag chinap mo yan, masyadong malakas. Uh-huh. So, slices lang slices siya. Slices na lang. And then meron tayong honey. Okay. Sige. So, turuan natin si ano, si Enzo gumawa nito. Ikaw gumawa ka ng calamansi, ikaw gumawa. Calamansi. Enzo na kanon. Sige, okay, lemon ka. Sige po. So, ikaw, kung wala kayong lemon, syempre, lagi ang mga Pilipino, ano, I lose my hands. Okay. Ang Pilipino, lagi may calamansi kasi pang salsa nila ito, eh, di ba, Sandy? Mm-hmm. So, ito, may calamansi juice rin, calamansi. Marami po ba? Hindi naman. Sige, lagay mo one layer. Ito, ilalagay mo ito sa refrigerator pag nahalo mo na para mag-infuse yung lasa niya. Yung tapos honey. Pagkakailanganin mo na, miski buwan, pwede mo i-win sa fridge. Uh-oh. Kukuha ka lang ng konti, buhuso mo na mainit na tubig, okay na siya. Yun na yun. Okay, diba? Isang layer siya. Isang layer. So ako, calamansi ang unang ginamit ko. Tapos, ang second layer ko, konting luya. Okay. Ito yung salamat. Very soothing yan eh, yung ano, ginger, di ba? Oo. Ang malamig no sa ano, sa lalamunan, Sans. Tsaka kung mahilig kang kumanta, di ba sabi nila ito yung secret? Singer ka ba, Enzo? Kumakanta ka ba? Hindi po. Hindi ba? Pero sinubukan ko po gumanda yung boses ko. Oh! Okay. And then we add a little honey. Yeah. Here, honey. Oops. Okay. Oh, honey. Tapos isa pang layer. Damihan mo ba yan? Ng calamansi. Uh-oh. Saka alam ko po yung honey, ano, may antibacterial properties. Oh! At sa, did you know that honey, a teaspoon of honey, pagka bago ka matulog, mag-take ka dyan, ang ganda ng tulog. Ah, huh? Talaga? Nakakaano? Nakaka-diabetes ka. Hindi ako naman, Sandy. Sa gabi, tuwing gabi, pagkatapos kong kumain, apple cider vinegar with honey ang iniinom ko para pangpa-digest. Ganda rin, ano? Oo. Kung ako sa inyo, gumamit kayo ng maliliit na garapon para mas madaling ilagay ang bawat layer ng ating salabat concoction. So you just scoop it pag ano, gusto mo lang. Kailangan mo. Actually, pwede mo nang haluin later on, ano, kapag nag-release na yung mga flavors yan, ano. Oo. Wow. And alam mo, this is exactly like the one sa Korean store nga, nakikita ko, or Japanese. Oo. Mm-hmm. Kung gusto nyo mas matapang, gamitin yung calamansi, no, Sandy? Tapos medyo mas mild ng konti ang lemon, I would imagine. Kasi mo na lahat. Oo. Ang dali lang, di ba? Pinakamahirap na parte lang dito ay ang pag-iwan sa ating honey lemon salabat tea jars overnight sa refrigerator para maghalo-halo at mag-seep in ang kanyang mga flavors. Ito na, oh, Sandy. Okay. And so, looks good. Ang sarap. So, isasarado natin to. Ilalagay natin to sa refrigerator. Mm. Ideally, di ba, sabi nila, at least one day or it can store for about a week and then you just pull it out of the refrigerator as you need it, di ba? So, since hindi natin talaga pwede hintayin na isang linggo, mamaya, titikman na natin. Pero alam mo, I'll tell you something, no? Ang mga preservatives kasi,
yung anything salty, mm-mm, preservative yan. Anything sweet, acidic, katulad nitong ano, honey. Yung honey, preservative din yan. So magtatagal na mga buwan yan sa refrigerator. Di ba? Plus may ano pa, may lemon eh. So may acidity rin yan. Correct. So, okay. Anyway, that's it. So ito na yung tinatawag natin, honey lemon salabat tea. Yeah. Balikan natin yung magte-tasting na tayo. Yes. Lahat. Ako excited na si Enzo. Favorite part. Arroz caldo, chicken macaroni soup, at saka yung ano yung isang linuto natin? Sotamon. Yeah. Sa pagbabalik ng Lutong Daza. Bawal talaga magkasakit, mga kaibigan. Kaya kung ako sa inyo, subukan ninyo ang isa, ilan, o lahat ng mga hinandaan naming pagkain pampalakas ngayong araw. Para sa mga may sore throat, nariyan ang ating honey lemon salabat tea. At mula sa one-time, big-time na pagluto ng chicken stock at chicken breast, nakagawa tayo ng tatlong masasabaw na recovery food. Ang chicken sotanghon soup, arroz caldo, at ang chicken macaroni soup. Tasting time! Tasting time! Yes. Sa atin, napansin ko lahat, halos lahat ng linuto natin ngayon may manok. Chicken, no? Yeah. Chicken sotanghon, yeah, chicken arroz caldo, ito lang walang chicken egg, macaroni, oh, yeah, walang pero, egg, pero chicken pa rin. Pero ano, base. So what do you notice? Halos lahat ng comfort food for yung recovery. Has chicken. Has chicken. Kasi it's easy to digest. Chicken broth based. Correct. Kasi mahirap i-digest ang pork at saka ang beef. Eh. Mas madali ang chicken. Why don't you start with ano? Ayan, come on. Anong linuluto ng mami mo para sa'yo pag may sakit ka? Para sa akin po, arroz caldo saka macaroni po. Macaroni, ito soup po. Yes. Ayan, dagdagan mo ng sabaw. To be honest, before, mahilig din ako sa sotanghon soup, pero instant ka lang. Instant? Alam mo, go ahead, Pat. Alam mo, sometimes yung mga instant, okay na rin. Okay na rin po. Lalo na pag ano ka, tamad ka na, or hindi ka na, yung magluluto, di ba? Kung mag-isa ka lang sa bahay. Ayan. Sarap. Okay ba? Good. Ito lang problema sa sotanghon, ang hirap damputin. Damputin, oo. Urong naman kayo ng konti para makakuha rin ako. Hindi, sarap! Sabi mo nga, Sandy, di ba, pag ano, pag natuyo yung sabaw nito, sotanghon na lang, hindi na sopas, di ba? Yeah. Pwede mo na siyang gawing noodle dish. Actually, masarap nga eh. Mm-mm. Sobrang lasa ng noodles eh. Sobrang lasa ng noodles pag naubos yung sabaw. Yeah. Sarap! Mas gusto ko yata yung dry eh. Masarap, ano? Wow, this is delicious. Mahirap man, kailangan talaga natin mag-move on sa ating next dish. Ang arroz caldo. Go! Arroz caldo. Ladies first? No, go ahead. Ah, okay. Ito yung una nating niluto eh. Arroz caldo. Sabi mo nga, yan ang paborito mo. Nakita mo, lumagkit mo. Yung lapot na ano. Malapot, no? Kanina, medyo mas sabaw pa yun. Because yung ano, yung malagkit rice ang ginamit natin. Oo. Tip ko lang, Sandy, itong arroz caldo, it's not only comfort food pag may sakit ka. You can also make this pag, kunyari, may mga party. Hindi man party. Yung arroz caldo bar, may ginagawa namin ito dati. So, gagawin mo lang yung base, yung arroz caldo. Tapos, isa-serve mo na, ilalagyan mo nga mga hard-boiled egg, yung spring onions, yung toasted garlic, yung dilis, yung mahu, yung chicken. So, bakala ka na salted egg. Oh, di ba? Tama. Imagination din. Kalamansi patis, di ba? Spring onions. Yeah. Kung gusto mo, may sili pa. So, you build your own arroz caldo. Ano? Sarap. Sarap? Ano? Ito, tikman first na. First time ko, baka try na arroz caldo na malagkit na kanin yung ganyan. Actually, it's better. Yeah. Sarap, ha? Very, very good. Now, if you want, gusto mo lagyan pa ng texture, yung tostado maliliit na dilis. Dilis, yun na nga, oo. Or you add more toasted garlic, crunchy garlic. Wow, sarap, ha? Sarap. Alam mo, makita nyo naman kung gaano kadali na ginawa ni Enzo lahat, di ba? Oo. At saka mabilis. Sarap. From clear soup to thick arroz caldo, mapunta naman tayo sa creamy comfort food. So, last dish na titikman natin, ang chicken macaroni soup. Last but not the least. Last but not the least. And like Enzo mentioned earlier, favorite rin niya.
pag siya'y may sakit, ang chicken macaroni soup. Alam mo, maganda rito sa dish na ito. Like I say, matagal mo na hindi natitikmam. Pero pag na-try mo, oo nga. Ito yung dish na oo nga, ano, di ba? Ito, madalas namin na ano to sa bahay. We have this in the house often. Ah, ganun ba? Oo, kasi nga gusto ng mga bata dahil manamis-namis at saka may gatas. Ano? Crop. Okay din, ano? Nalalasahan mo yung celery. Ako, I can feel, I taste the celery. And the carrots. Sarap. Yung bacon din, no? Yung bacon din. Correct. Everything yung we cook today. Sa bowl lang nandun yung bacon. Everything we cook today was talagang delicious. Talaga. Talaga. No? Mutual admiration. Tapos, ito. Gawin na natin to para pwede tayo pantulak. Anong preference mo? Lemon or calamansi? Try ko po yung ginawa niya. Yung calamansi. O, sige. So this one, we're going to serve it with hot water. Like we said nga, dapat sana ideally at least overnight. Pero dahil nga show natin, hindi naman tayo makakapaghintay ng isang araw. So, mix ko na lang. Okay? Yeah. Actually, when I was making it, syempre may kalat. So, sa kamay ko, tinigma ko yung mga honey. Actually, ang bilis eh. Na-infuse ka agad siya. Ganon. So, right off the bat, pag-mix ko pa lang, meron na siyang infuse ng lemon. Sana, can I have a spoon, please? Para i-mix ko lang para kay Enzo. Ayan. So, this is your panulak. Thank you. Try mo. Alam mo, isang trick din ng pwede ganyan gawin. Kasi pag nilagyan mo ito, something cool, with very hot water, it's mangyayari, magda-drop yung temperature nung init ng tubig. So, pwede mo lagay mo hot water muna. Mm-hmm. Itapon mo yung hot water para mainit yung lalagyan. Then, tsaka mo ilagay yung hot water. Kaya ginagawa nila yan sa mga sabaw para talagang mainit yung piping hot. So, they heat it or heated yung soup plate. Tapos, tsaka mo ilalagay yung sabaw. Kasi this masarap is, mainit na mainit. This is very soothing talaga. You like it? Ako magdadagdag pa. Ah, you want more? Okay. Sweet tooth things. Sweet pang tooth? Okay, sure. Ako lagyan mo ng ginger akin yung pati. Ginger, okay. Sandali, ha? Go ahead, ba? More honey? Yes, yes. There. Yung kay Sandy, ano yung ano mo? Ano ginger. Gusto mo? Ginger. Ginger tsaka lemon. Kalamansi is fine. I put lemon in yours, eh. Sige. Pagkatapos ito, pwede ka nang kumanta. Hindi, ito, hindi ako binigyan. Hindi ito! Binigyan ko lang! Okay. Hello. Thank you, buddy. You're so impatient! Ang okay. Sarap ng amoy. Amoy, no? Wow. You know, it's very soothing. Soothing. Especially pagka talagang lumabas yung luya, yung salabat, di ba? Saka lalo na pag may sipon ka. May sipon, pag correct. Pag inamoy mo pa lang siya, parang yung tutulo na yung sipon mo. Sa nose mo lumuluwag eh. Parang ganun eh. Parang nawawala yung sipon eh. Bumubukas, kumbaga. Pero ang sarap. Ang sarap. This very, is very, very good. Soothing. Very refreshing. Di ba? It's refreshing na soothing na kasi mainit eh. Mm-hmm. Pero you can also, nga sabi nga natin, pwede ito parang pang honey iced tea. Diba? Can you imagine rin? Ito yung gagamitin mo pang patamis sa iced tea mo. Kasi meron na siyang lemon or calamansi at luya at saka honey. Pero sa akin, I wish mas matagal na konti because hindi pa masyado. Gusto ko yung ginger, yung kick ng ginger. Pero masarap. Masarap siya. So ayan, ito yung ating mga hinanda. Pag ikaw ay may sakit, aros caldo, pampalakas. Chicken macaroni soup, at saka chicken sotanghon soup, at syempre, ang honey lemon salabat. Very good. Yes. Very good. Ako kumakain pa. Tumi-tumi. Alam mo, napansin ko sa mga bata kasi, when they're sick, nagiging malambing. Kasi yung mga anak ko na malalaki, parang ang lambing lang, malambing hindi mo ako pinapansin. Ayoko naman magkasakit sila para mag-iwan. Pero you know, these are food na pag kinain nila, talagang lalakas sila. Lalakas, diba? Ako rin, yung mga anak ko pag may sakit, gusto nila either yan, aros caldo, basta sabaw kasi para madaling madigest kasi di ba, nanghihina ka eh. So, gusto nila yung, sa kama na lang nga sila, tapos para madali, sabaw lang, sinusubo lang. Kasi kung kanin yan, or may karne, hihiwain mo pa, ngungungayin. So, may effort. Easy to chew. Easy to chew. Dapat, tapos, masarap yung maligo sila ng maligamgam na tubig para yung pawis lalabas. Tapos, tutulog sa tabi ko. Di ba? Ayan, perfect. Actually, na. Actually, umiinit na nga katabang ko. Oo, umiinit na. Pinapawisan ka na. Lumalabas. Yeah, pero umiinit yung katawan. Oo, umiinit yung katawan mo. Correct. Talaga si Enzo. Enjoy si Enzo. Mahal lang po. Pwede ka mag-take home, Enzo. Huwag kang mag-alala. Yun lang po.
Okay, so guys, there you have it. Ito na yung ating mga luto for today. All recovery and pampalakas food. I hope you enjoyed it. Enzo, thank you so much. Thank you so much, Enzo. Thank you so much for having me. Sana hindi mo kailangan lutuin ito dahil may sakit ka. Maski na gusto mo lang magpalakas, gusto mo lang masarap, naalala mong mami mo, ayan, lutuin mo yan. Thank you po. Thank you very much, Enzo. Maraming salamat na sinamahan nyo kami dito sa Lutong Daza. See you next week. Bye. See ya.